Amihan Stories presents Falling for Miss Bouncer, written by Mabel Abutar, edited by Amihan. Chapter 1. Masayang nagtatawanan ang tatlong kalalakihan sa loob ng isang bar. Hindi nila alintana ang tingin ng mga kapwa customers. May palihim na kumukuha ng larawan at hayag ang sinisigaw ang kanilang pangalan. Sino bang hindi mapapalingon sa kanila? Grupo lang naman sila ng mga sikat na modelo sa bansa. Ang iba sa kanila ay gumagawa na rin ng pelikula at drama, katulad na lamang ni Magnus Anticlair, ang pinakasikat sa tatlo. Happy birthday, tol! Sana malasing mo kami. Huwag kang tatakas ngayong gabi para mag-take out ng babae. Babantayan ka namin. Nakangising sabi ni Jude kay Magnus. Kaarawan ngayon ni Magnus, wala sa bansa ang kanyang mga magulang at kakambal na si Magnum. Kaya mga kaibigan niya ang kanyang kasama. Salamat, tol. Pagbutihin mo po bubantay sa akin. Baka mamaya bumagsakan na rin yan sa kalasingan. Tumawa naman si Ken, ang isa pang kaibigan ni Magnus. Bottoms up para kay Magnus. Sigaw nito habang nakataas ang hawak na bote ng alak. Bottoms up! Sabay na sabi ni Magnus at Jude. Nagtoast ang tatlo at inubos ang laman ng hawak na bote. Kaya pa ba, Jude? Isa pa lang ang naiinom mo pero parang babagsak ka na. Paano mo pa ako mababantayan yan? Kantsaw ni Magnus kay Jude. Namumungay na ang mga mata nito. Ito ang pinakamahinang uminom sa kanilang tatlo at pinakaboring kainuman dahil sa bilis malasing. Swerte na kung gising pa ito sa ikatlong bote ng alak. Kung hindi mo kaarawan ngayon, hindi talaga ako iinom. Nakakadala uminom ng alak. Ang sakit sa ulo kapag nalalasing. Sagot nito sa kanya. Sabihin mo lang kung uuwi ka na, tatawag ako ng driver para ihatid ka. Huwag mo na akong alalahanin, Magnus. Eh mag-aasikaso sa akin dito. Mag-enjoy ka lang dyan. Libre namin to ni Ken. Di ba, Ken? Baling na tanong nito kay Ken. Tama si Jude, Magnus. Dito nagtatrabaho ang kapatid ni Jude, kaya hayaan mo nang isang yan. Mag-enjoy ka na lang ngayong gabi. Maraming chika babes, oh. Sang-ayon ni Ken na inginuso pa ang mga nagagandahang babae sa paligid. Maraming salamat mga tol. Palagi kayong nandyan para sa akin. Baka tayo talagang tatlong forever. Nakangisi niyang biro sa dalawa. Kilabutan ka nga, Magnus. May Christine na ako. Alma ni Ken at tukay sa fiancé nito. Hindi rin kita papatulan kung babae ako, no? Hindi kita type. Segunda ni Jude. Bahagya pa itong lumayo sa kanya at tumabi kay Ken. Hindi nyo yan masasabi kung babae kayo. Walang tumatanggi sa itsurang to. Baka matanaw nyo lang kahit tibla ng buhok ko, humabol na kayo sa akin. Nakangisi niya ang pagyayabang sa dalawa. Sige, birthday mo naman kaya papayag na kami. Regalo na lang namin ang pagsang-ayon sa'yo ngayon. Nakangisi ring sabi ni Ken. Gago. Kahit hindi ko kaarawan, alam kong sang-ayon ka sa kagwapuhan ko. Lumakas bang aircon o lumakas ang hangin? Bigla kasi akong kinilabutan ng lumabig ang paligid. Inosenteng tanong ni Jude, pero alam ni Magnus na siya ang tinutukoy nitong hangin. Sira ulo ka, tol. Dinampot ni Magnus ang takip ng bote at pabirong ibinato kay Jude. Nagulat siya nang biglang sumulpot ang isang kamay sa harap ni Jude at walang mintis na sinalo ang takip ng bote. Huwag mong dagdagan ang trabaho namin sa pagkakalat mo, sir. Sa mesa mo ilagay ang takip ng bote at huwag ihagis kung saan-saan. Seryoso nitong sabi, sabay lagay ng bit-bit nitong ice bucket sa mesa nila. Matamis na ngumiti si Magnus sa magandang waitress. Ipinakita niya ang mapangakit ng ngiti rito. Walang sino man ang nakakatanggi sa kanya sa ngiting yon. Siguradong makukuha niya ngayong gabi ang magandang waitress. Hi, are you free tonight? Can we hang out? I'm free and available. Tinangka niyang kunin ang kamay nito pero mabilis nitong tinapik ang kamay niya. Get lost. Baliwala nitong sagot na nagpanganga kay Magnus. Hindi siya makapaniwala na may tumangging babae sa kanya. Hindi lang yun. Pinagtaasan din siya nito ng kilay. Yan ang inumin mo, Jude. Maraming customer ngayon kaya hindi kita mababantayan. Baling ng babae kay Jude at ibinigay ang bote ng juice. Huwag kang gagawa ng gulo, ah. Bilin pa nito kay Jude. Yes, ma'am.
Sumaludo pa si Jude na tila isang masunuring sundalo bago umalis ang babae. Nakasunod naman ang tingin ni Magnus sa magandang waitress. Napasipo siya ng bahagyang gumagalaw ang pang-upo nito habang naglalakad. Mga tol, I'll be back. Nakangisi niyang paalam sa mga kaibigan. Umiling lang ang mga ito dahil siguradong may ideya na ang dalawa sa gagawin niya. At hindi nga sila nagkamali. Sinundan ni Magnus ang magandang waitress. Imposibleng tanggihan siya ng kahit sino, lalo na ng isang babaeng kagaya nito. Baka hindi lang siya nito nakitang mabuti kanina. Sandali lang kasi itong tumingin sa kanya. Ngayon ipapakita niya kung sino ang binaliwala nito. Heidi, kapag dumating ang triplet, sipayos mo ang studio. Dinig ni Magnus na sambit ng magandang waitress sa babaeng nakapwesto sa loob ng bar counter. Sige, sasabihin ko. Sabi ng kausap nito. Tumikim si Magnum para kunin ang atensyon ng magandang waitress. Tumingin sa kanya ang babae sa bar counter. Pero hindi man lang lumingon ang babaeng pakay niya. Oh my God! Narito si Magnus Anticlair! Oh God! I'm gonna die! Nakita ko na ang idol ko! Malakas na sabi ng babae. Naluluha pa itong nakatingin sa kanya. A typical diehard fan. Heidi, focus on your job. Maraming customer ngayon. Bilisan mo ang kilos. Saway ng magandang waitress sa babaeng kinikilig. Si Magnus kasi yan. Isang sikat na modelo at blockbuster ang kauna-unahan niyang pelikula. Mas dumami pang tagahanga niya at isa na ako ron. Ang gwapo mo talaga, Magnus. Pa-picture naman. Sure. Nakangiting sang-ayon ni Magnus. Mabilis na ibinaba ng babae ang hawak na baso at alak. Yumuko ito sa ilalim ng bar counter at pagtayo nito, dala na ang cellphone. Heidi! Napatigil ang babae sa paglapit sa kanya nang tumaas ang boses ng magandang waitress. Back to work! Nakatungong sumunod ang babae. Gusto lang niya magpapicture sa idolo niya. Kung gusto mo rin, pwede naman kitang pagbigyan. Nakangiting sabi ni Magnus sa magandang waitress. Sa tingin niya ay may katungkulan ng babae sa bar na yon dahil nasasaway nito ang kasamahan. Mas lumawak ang ngiti ni Magnus nang humarap sa kanya ang magandang waitress. Sir, mawalang galang na. Maaari ka bang umalis dito at bumalik sa mesa niyo? Naiistorbo mo kasi ang trabaho namin. Seryoso nitong sabi sa kanya. Sa halip na umalis, mas lumapit si Magnus sa babae. Hindi ito matras kaya lumit ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Bahagya siyang yumukod. Tinitigan niya ang maganda nitong muka. Seryoso lang itong nakatingin sa kanya habang nakapaskil ang ngiti sa mga labi niya. Alam mo, maganda ka. Mas lalo ka sigurong gaganda kung nakangiti ka. Umiti ka naman. Walang paalam niyang hinawakan ng pisngi nito, pero mabilis nitong inalis ang kamay niya. Alam mo ikaw? Hey, saan ka pupunta, Miss Pretty? Huwag ka muna umalis. Mamahalin mo pa ako. Hinawakan ni Magnus ang braso ng babae nang talikuran siya nito. Pero mabilis itong umikot at pinilipit ang braso niya. Oh shit! Ouch! Ouch! Daing ni Magnus nang napunta ito sa likuran niya habang mahigpit nitong hawak ang braso niya. Huwag mo akong hahawakan. Mariinit ang sabi sa kanya. Ngumisi naman si Magnus. Pinatigas niya ang braso para makawala sa hawak ng babaeng palaban. Malakas ito kaysa normal na babae, pero baliwala lang sa kanya yon. Nagtagumpay siyang bawiin ang braso niya. Anong gagawin mo kung hahawakan kita ng ganito? Tinangka niyang yakapin ng babae, pero mabilis itong umiwas. Tigilan mo ako. Naiinis nitong saway sa kanya. Ngumiti naman si Magnus. Kumplano nitong kunin ang atensyon niya sa pamamagitan ng pagtaboy sa kanya, nagtagumpay ito. Mas lalo siyang nasabik gawin ang plano sa babae. Pasasaan ba't bibigay na rin ito sa kanya? Alam niyang nagpapasabik lang ang mga babaeng katulad nito. Kunwari ayaw, pero ang totoo, gustong gusto naman. Paano kung ayaw ko? Nakangisi niyang sabi sa magandang waitress. Lumapit uli siya sa babae. Hinawakan niyang muli ang braso nito. Napangiti siya nang hindi ito umiwas. Tama ang iniisip niya.
Nagpapasabik lang ito para makuha ang buo niyang atensyon. Bibigay ka rin pala, Miss Pretty eh. Pinahirapan mo pa ako. Nakangiti niyang sabi. Kinabig ni Magnus palapit ang babae. Inangat niya ang isang kamay para hawakan ng batok nito. Isang halik lang ang gagawin niya at iiwanan niya ito. Sapat na yun sa ginawa nitong magpapahabol sa kanya kanina. Gusto niyang manabik ito at siya naman ang habulin. Kapag nangyari yun, pahihirapan niya ito at hindi papansinin. Ngunit ang lahat ng kanyang plano ay biglang naglaho nang hawakan ng babae ang kwelyo ng damit niya. Hindi niya napaghandaan ng patirin nito ang kanyang paa at walang hirap siyang ibinagsak sa sahig. Pakiramdam niya ay umikot ang kanyang paligid sa ginawa nito. Tigilan mo ako kung ayaw mong masaktan. Seryosong banta kay Magnus. Napangiwi si Magnus nang maramdaman ang sakit sa likod nang bumangon siya. Pilit pa rin siyang umiti nang tumingin sa babae. Ang sakit mo namang magmahal. Damang-dama, hindi lang sa puso ko. Maging sa likuran ko, tumagos ng pagmamahal mo. Nakangiti niyang sabi. Tumalim ang tingin nito sa kanya. Akma na itong lalapit at handa muli siyang atakihin nang biglang pumagitan si Jude. Hindi lang naman siya palayo ni Ken. Tol, ano ka ba? Hindi mo dapat siya ginalit. Mabuti yan ang napala mo. Hindi siya nagkokontrol. Baka sa ospital ka magdiwang ng kaarawan mo. Sermon sa kanya ni Ken pagbalik nila sa table. Nakakatuwa siyang mainis, tol. Ngayon lang ako nakakita ng babaeng halos sumpain na ako sa tingin. Kaya lang, brutal, grabe. Ang sakit ng likod ko. Sayang, ang ganda pa naman niya. Nakangiti niyang reklamo. Nagtataka rin siya kung bakit nakangiti pa rin siya kahit nasakta na. Naaalaw talaga siya sa babaeng yun. Tol, ayos ka lang ba? Nag-aalala ang tanong ni Jude nang bumalik ito sa mesa nila. Tumingin si Magnus sa pinanggalingan niya kanina. Naroon pa rin ang magandang waitress. Hinintay niya itong bumaling sa direksyon niya. Nang tumingin ito, humiti siya at nag-flying kiss. Nakita niya ang labis na inis sa mukha ng babae. Namilog ang mga mata niya nang dinampot ng babae ang bote sa bar counter at takmang ibabato sa kanya. Mabilis naman siyang tumayo at nagtago sa likod ni Jude. Magnus, para kang bata. Napigilan na siya ng kasama niya, kaya huwag ka na magtago dyan. Ang kulit-kulit mo, pero takot ka naman pala. Sambit ni Jude. Umayos naman ang tayo si Magnus at bumalik sa kanyang upuan. Muli siyang napangiwi nang sumakit ang likod niya. Kilala mo ang magandang waitress na yun, Jude? Baka jowa mo yun. Pati ka kay Alicia. Tanong niya kay Jude. Si Alicia ay ang asawa nito. Step-sibling ko siya. Hindi siya waitress dito. Sagot ni Jude. Namilog na naman ang mga mata ni Magnus sa pagtataka. Kilala niya ang nag-iisa nitong kapatid na babae, pero hindi yun ang magandang waitress na natipuhan niya. Talaga? Paano? Bakit hindi ko alam? May curiosidad na tanong niya. Kumuha siya ng isang bote ng alak sa mesa at binuksan yon. Diretso siyang uminom sa bote habang hinihintay ang sagot ni Jude. Anak siya ni Tita Amor, yung second wife ni Dad. 3 months ago ko lang siya nakilala. Mabait naman siya, pero likas na yata ang pagiging seryoso sa kanya at palaban. Saka para sa iyong kaalaman, hindi siya waitress dito. Female bouncer siya dito, / katiwala rin ng owner ng bar na to. Kaya all around siya dito. Magtatanong pa sana si Magnus, pero naudlot yon nang sumigaw ang isang lalaki mula sa kabilang table. Hoy! Kayong tatlo! Sigaw sa kanila ng lalaking maraming tato at kalbo. Naglakad ito patungo sa kanilang mesa. Pilit naman itong hinihila pabalik ng isang babae habang nakatingin ang ibang nakaupo sa table na pinanggalingan nito. Pare, may problema ba? Tanong ni Ken na tumayo sa upuan. Hinarap nito ang lalaki na gusto yata makipag-away. Nananadya ba kayo ha? Maangas nitong tanong. Pasensya na po, lasing na ang kasama ko. Paumanhin ng babaeng humihila sa lalaking matatu. Bitiwan mo ako, Erica! Tinabing nito ang babae kaya napaatras ito at nabitiwan ang mga braso ng lalaki. Pare, lasing ka na. Mas mabuti siguro kung umuwi ka na. Mahinahong sabi ni Ken. Gago ka ba? Sinong lasing sa atin, ha? Tinulak ng lalaki si Ken kaya napatras ito sa direksyon ni Jude.
Tumayo na rin si Jude habang nananatiling nakaupo si Magnus. Kanina pa ako bisit na bisit sa pagmumukha niyong tatlo. Inaagaw niyo ang atensyon ng nobya ko. Ano bang pinagmamalaki niyo ha? Yung mga itsura niyo? Aalisin ko yan nang mawala ang angas niyo. Galit na sabi ng lalaki. Hinarap na rin ito ni Jude, kaya tumayo ang apat na lalaki sa kabilang table. Pare, tahimik lang kami umiinom dito. Hindi namin kasalanan kung nakuha namin ang atensyon ng girlfriend mo. Sisihin niyo mga itsura niyo at hindi ang itsura namin. Mahinahon pa rin paliwanag ni Jude. Tumayo na rin si Magnus nang palibutan ng mga lalaki ang table nila. Nakangisi ang mga ito sa kanila. Halatang naghahanap ng gulo ang mga ito. Aba, gago ka. Pormang susuntok na ang lalaki pero naudlot yun sa ere nang pigilan yun ng isang boses. Anong problema rito? Sinundan ni Magnus ang direksyon na pinanggalingan ng boses. Nakita niyang palapit ang seryosong waitress na kapatid pala ni Jude. Umiti si Magnus sa babae pero hindi siya nito pinansin. Tumigil ito sa tabi ni Jude kaya nakatayo ito sa unahan niya. Wala. Kinakabahan na sagot ni Jude sa kapatid. Nagtataka si Magnus sa kinikilos ngayon ni Jude. Parang natatakot itong gumawa ng anumang gulo sa loob ng bar. Karaniwan naman silang napapaaway kapag umiinom. Kung siya ang tatanungin, kaya niyang pabagsakin ng lima sa isang iglap lang. Isama pa si Jude at Ken na marunong din makipaglaban. Nag-aral talaga sila ng martial arts dahil palagi silang nasasangkot sa gulo simula nung high school sila. Binansagan pa sila noon na tatlong basag ulo sa eskwelahan. Miss, regular customer mo kami rito, kaya paalisin mo ang mga yan. Ginugulo nilang mga nobya namin. Sigaw ng lalaki. Sir, pag-usapan natin to sa maayos na paraan. Umupo muna tayo para hindi maistorbo ang ibang customer. Mahinahon ang sagot ng babaeng maganda. Sabrina, hindi yan makikinig sa'yo. May tama na ng alak ang utak niyan. Mahirap umunawa ang taong gusto talaga ng gulo. Sambit ni Jude. Lihim nang umuti si Magnus nang marinig ang pangalan ng babae. Ngayon, alam na niya ang pangalan nito. Hindi na niya ito tatawaging magandang waitress o Miss Pretty. Totoong maganda ito, pero mas maganda pala ang pangalan nito. Bahagya siyang lumapit kay Sabrina at dumukwang dito. Hello, Sabrina. Bulong niya sa tapat ng tenga nito. Sinadya niyang gawin na mapangakit ang kanyang boses. Pero isang malakas na siko sa kanyang tagiliran ang naging sagot nito. Chapter 2. Ow! Reklamo ni Magnus nang sikuhin ni Sabrina. Alaga siya sa ehersisyo. Matigas ang kanyang kalamnan. Maganda at malusog ang kanyang katawan. Pero sa ginawa ni Sabrina, parang baliwala ang lahat ng yon. Pakiramdam niya ito magus sa kanyang ribs ang siko nito. Tol, ayos ka lang? Tanong ni Ken. Nakangiwi siyang tumango. Kung gusto niyang ayusin ang problema niyo, sumunod kayo sa akin. Muling sabi ni Sabrina. Nakangising sumunod ang mga lalaki kay Sabrina. Pinakita pa ng isa kay Magnus ang nakakuyom nitong kamao. Umiling na lang si Magnus at marahang hinaplos ang nasaktang tagiliran. Maayos siyang tumayo ng bahagyang nawala ang sakit. Umakbay sa kanya si Ken habang nasa unahan nila si Jude. Naglalakad sila patungo sa likod ng bar. Hindi ka managtataka sa kilos ngayon ni Jude? Tanong ni Ken kay Magnus. Nagtataka rin ako. Hindi siya mapakilat, mukhang kinakabahan. Sagot niya, pero si Sabrina ang tinitingnan niya. Para itong robot maglakad. Hindi man lang gumagalaw ang ulo. Diretso lang itong nakatingin sa unahan. Dahil yan sa kapatid niya, ayaw niyang nagagalit si Sabrina. Bakit naman? Nagtataka niyang tanong. Lihim siyang umiti nang humagod na naman ang tingin niya sa magandang hulma ng pangupo ni Sabrina. Ang liit din ng bewang nito, kahit hindi hapit sa katawan ang suot na uniforme. Kagaya ng nangyari sa'yo kanina, nasampulan na rin siya ni Sabrina nung uminom kami sa bar na to at nagkagulo. Mas malala lang yung noon dahil sadyang mainit ang ulo ni Sabrina. Wala ka nun dahil lumaten ka sa binyag ng panganay ni Vanderet doon. Naalala ni Magnus ang kwento noon ni Ken tungkol sa nangyaring gulo. Nalasing ang dalawa at aksidente na tumba sa kandungan ng babae sa kabilang mesa.
Doon nagsimula ang gulo na kinasangkutan ng mga ito. Narito na tayo. Anunsyo ni Sabrina nang makarating sila sa likuran ng bar. Maliit ang espasyo roon, pero walang kahit anong gamit. Nahaharangan yun ng mataas na bako na yari sa dikit-dikit na kawayan. May ilang halamang baging na gumagapang sa mga yun. Kahit magpatayan kayo rito, walang makikialam. Huwag lang kayong gagawa ng gulo sa loob ng bar. Dinadagdagan yung trabaho namin. Muling sabi ni Sabrina. Humarang naman si Magnus sa daan nito. Seryoso itong tumingin sa kanya, pero ngumiti lang siya. Miss Sabrina, sa ganitong paraan mo ba aayusin ang gusat sa pagitan namin? Paano kung masaktan ka mo rito? Kilala mo naman kami, di ba? Kaya mo pong panagutan kung mapapahama kami? May panghahamon niyang tanong. Gusto niyang makita ang natatakot nitong reaksyon. Mas lalo kong papahamak kung hindi ka aalis dyan sa harapan ko. Tumubi ka. Seryoso pa rin itong sagot. Hinila naman ni Ken si Magnus, kaya nakadaan si Sabrina. Sinarapan nito ang pintuan na dinaanan nila kanina. Seryoso ba siya? Tanong ni Magnus kay Ken. Sa palagay ko, oo. Hindi marunong magbiro si Sabrina. Ayaw niyang magkaroon ng karagdagan na trabaho. Sumunod na lang tayo. Lumpuhin ang mga yan at wasakin ang mga mukha nila. Utos ng lalaking matatu sa mga kasama at bigla nilang sumugod sa kanila. Maraming salamat at sumunod kayo rito, mga ungas. Sambit ni Jude na siyang humarap sa mga lalaki. Tutulungan pa ba natin si Jude, Tol? Tanong ni Ken sa kanya. Kulang pa sa kanya yan. Hintayin na lang nating matapos. Nakangiting sagot ni Magnus. Sumandal siya sa pader habang pinapanood si Jude. Maliksi itong kumilos kaya hindi ito tinatamaan ng mga suntok ng mga kalaban. Dalawa na ang napabagsak nito. Nawala ang atensyon ni Magnus kay Jude nang tumunog ang kaniyang cellphone. Napangiti siya nang makita kung sino ang caller. Hello baby Indy, miss mo na ba ako kaya ka tumawag sa akin? Aaminin mo na bang mas gwapo ako sa asawa mo? Bungad niya nang sagutin ang tawag ni Don. Narinig niya ang mahinang tawa ni Don at ang galit na boses ni Vander sa kabilang linya. I heard you, Magnus. Stop calling my wife, baby. Sambit ni Vander na sa kabilang linya. Vander is more handsome than anyone else. He's my husband. Sagot naman ni Don. Humiti naman si Magnus. Alam niyang patay na patay ito sa asawa. Kaya nga ba hindi na siya humadlang sa dalawa? Sinasaktan mo ang inosente kong puso, baby Indy. Biro niya rito. Sira. Anyway, happy birthday, Magnus. Muling sabi ni Don. Muntik mo na akong makalimutan, baby Indy. Ilang oras na lang tapos na ang birthday ko. Akala ko bukas mo ba ako babatiin eh. Kunwari tampon niyang sabi. Gustong gusto niya talagang asarin si Vander, kaya ginagawa niya yon. Nasanay na naman si Don sa mga biro niya. Kausap ko kanina si Magnum, napahaba ang kwentuhan namin. Wasak na nga ang puso ko, baby Indy. Inuna mo pang tawagan ng kakambal ko kaysa sa akin. Mas gwapo naman ako kaysa sa kanya. Identical twin kayo, kaya iisa lang ang hunman ng mga mukha niyong dalawa. Kung gwapo ka, gwapo rin siya. Pero syempre, mas gwapo ang asawa ko. Don't worry, pinag-bake naman kita ng cake eh. Pinadala ko sa'yo ngayon. Nasa lively bar ka, di ba? Paano mo nalaman na narito ako? Kunwari ka pa, baby Indy. Siguro, ini-stalk mo ako, no? Baliw ka talaga. Sinabi sa akin ni Magnum na magpapalipas ka ng kaarawan dyan, kaya pinadala ko sa driver ang ginawa kong cake. Enjoy your day, Magnus. Thank you, baby Indy. You're welcome. Gotta go. Patutulugin ko pa mga bata. Bye, Magnus. Nakangiting binalik ni Magnus ang cellphone sa bulsa ng pantalon niya. Nakita niyang bagsak na rin ang mga kalaban ni Jude. Mabuti, hindi nagsiselo si Vander kapag tinatawag mong baby ang asawa niya. Tanong ni Ken. Baby ko na si Don bago pa niya naging asawa. Tanggap yun ni Vander at tanggap ko na rin na asawa siya ni Don. Yun nga lang, napakaseloso ng isang yun. Umiiling niyang sabi. Hindi na nagkomento si Ken nang muling bumukas ang pintuan.
Iniluwa noon si Sabrina kasama ang tatlong lalaki na sa tingin ni Magnus ay mga bouncer din ng bar. Lumapit ang tatlo sa mga walang malay na lalaki. Naglakad naman sa kanilang direksyon si Sabrina. Sino sa inyo si Magnus Anticlair? Tanong nito sa kanila ni Ken. It's me, May Sabrina. Nakangiting sabi ni Magnus habang nakataas ang kamay. Hindi mo ba ako kilala? Kahit toddler yata, kilala ako sa bansa. Bakit ikaw hindi? Saan planeta ka ba nagmula? Pwede bang sumama? Doon tayo gumawa ng pamilya. Nakangiti pa rin at pampakilig niyang banat. May delivery para sa'yo. Kunin mo na lang sa bar counter. Baliwala nitong sabi bago sila talikuran. Nadismaya naman si Magnus. Hindi pa rin umeepekto rito ang maganda niyang ngiti. Magpalit ka na lang ng strategy, tol. Baka expired ng ngiti mo sa dami ng babaeng pinakitaan mo niyan. Natatawang todyo sa kanya ni Ken. Salamat sa payo, Ken. Mag-iisip ako ng panibagong paraan. Sagot niya na tinawanan lang nito. Kayong dalawa, tara na. Sigaw ni Jude na nakatayo sa bungad ng pinto. Bumalik sila sa loob ng bar habang hinahakot ng tatlong bouncer ang mga walang malay na lalaki. Teka, bakit nagkakagulo rito? Puna ni Ken nang makarating sila sa loob. Nakatumba ang mga upuan at mesa. May mga basag na bote at baso sa sahig. Nagkumpulan ang mga customers sa gilid habang may dalawang lalaki na nagsusuntukan sa gitna. Sabrina! Tawag pansin ni Jude sa kapatid. Tumingin si Magnus sa dalaga. Hindi niya maiwasan na kabahan nang makita ang madilim nitong anyo. Kuyom ang dalawang kamay at nagtatagis ang bagang. Kung nasa anime sila, pakiramdam niya ay may lumalabas na itim na aura rito. Mukhang magiging tatlo sila, pahayag ni Ken. Hindi niya agad naunawaan ang sinabi nito hanggang sasumugod si Sabrina sa dalawang nag-aaway na lalaki. Baka mapahamak siya, sambit niya. Susundan sana ni Magnus si Sabrina, pero pinigilan siya ni Jude at Ken. Huwag na, Magnus. Baka madamay tayo sa galit niya, wika ni Ken. Hindi siya mapapahamak, tol. 6 years na niyang trabaho ang umawat sa mga nag-aaway dito sa bar. Kampanteng kwento naman ni Jude. Kahit na, bakit ba masyado kang panatag na hindi siya mapapahamak? Malaking lalaking dalawang nag-aaway. Kahit malakas siya sa normal na babae, lalaki pa rin ang dalawang yun. Maatrasan lang siya ng mga yun, titilapon agad siya sa lit ng kanyang katawan. Tol, bouncer si Sabrina sa bar na to. At sanay siya sa ganyan? Akala mo ba ikaw lang ang may alam sa self-defense? Si Sabrina rin, magaling sa self-defense. Kaya nga siyang initasan ng may-ari nito na mamahala dito dahil kayang-kaya niyang i-handle kapag may gulo. Mahabang sagot ni Jude. Ano? Nagbibiro ka ba? Isa siyang babaeng bouncer. Hindi siya si Darna para makayang lumaban sa mga lalaki. Kaya nga niya yan. Ang kulit mo naman eh. Para saan pat naging head siya ng mga bouncer rito kung hindi niya kaya? Singit naman ni Ken. Hindi makapaniwala si Magnus sa mga sinasabi ng dalawang kaibigan. Pero nang tumingin siya sa direksyon ni Sabrina, agad siyang naniwala sa mga ito. Ilang beses ko bang uulitin sa makikitin yung utak? Bawal gumawa ng gulo sa loob ng bar na to. Galit na sabi ni Sabrina. Sinuntok nito ang lalaking may hawak na bote na ipapalo sana sa kaaway. Sinalag ng lalaki ang kamao ni Sabrina gamit ang bote. Pero nabasag lang yun at dumiretso sa mukha nito ang kamao ng dalaga. Walang malay na bumagsak ang lalaki. Binalingan naman ito ang kaaway ng lalaking sinuntok. Umatras naman ng lalaki nang humakbang palapit si Sabrina. Sinira niyo ang mga gamit namin. Nagkalat ang mga bubog sa sahig. Papahirapan niyo na naman kami maglinis. Mga peste kayo. Kung manggugulo kayo, huwag dito. Dinaragdagan yung trabaho namin. Mabilis na nagpakawala ng sipa si Sabrina na hindi na paghandaan ng lalaki. Nagulat si Magnus nang tumilapon ang lalaki sa mesang malapit sa kanila. Nahati iyon sa gitna. Ang astig pala ng kapatid mo, Jude. May paghangang sabi ni Ken. Ang sabihin mo, nakakatakot siya. Mabuti na lang magkasundo kami. Kung hindi, nako, hindi na ako magpapakita sa kanya sa bar na to. Hindi naman nakapagsalita si Magnus. Nanatili ang paningin niya sa lalaki at wasak na mesa.
Isang imahe ang biglang pumasok sa isip niya tulad ng pangyayaring ito. Hindi niya yun makakalimutan. 2 years ago, pumunta si Magnus sa isang bar para magpalipas ng kirot sa dibdib. Dulot ng pag-ibig niya kay Don Indiana Silueta, ang rebellious heiress ng Silueta family. Kahit ganoon ang dalaga, minahal pa rin niya ito. Ngunit hindi siya ang taong nagpapasaya rito. Tanggap na niya yun. Pero hindi pa rin niya maiwasang masaktan. Mag-isa siyang uminom. Ayaw niyang tawagan ng mga alaskador na kaibigan. Nasa ibang bansa naman ang kanyang kakambal. "Hi handsome, can I share with your table?" Malambing na tanong ng isang babae kay Magnus. "Sure babe." Mabilis niyang sang-ayon. Hindi niya mapapalampas ang isang magandang babae na nagbibigay motibo sa kanya. Ngayon pa na nag-iisa lang siya. "Thank you." Sumiksik ito sa tabi niya kahit maluwag naman sa upuan. "Let's drink." Mapang-akit nitong sabi. "I don't want to drink. I want to eat." Walang paalam niya itong hinalikan. Mukhang natuwa ang babae sa ginawa niya kaya nilabanan nito ang kanyang halik. Naramdaman niya ang pagpulupot ng braso nito sa kanyang batok. Bigla naman niyang naalala ang yakap ni Indy, kaya mabilis siyang humiwalay sa babae. Kahit yakap lang yun bilang kaibigan, apektado pa rin ang damdamin niya. "I changed my mind. Let's just drink." Sambit niya rito. Halatang nabitin ng babae kaya nagalit ito sa kanya. "Bastos!" Sigaw nito at iniwan siya sa table. Umiling na lang si Magnus at mag-isang uminom. Naibugan niyang iniinom nang bumagsak ang isang lalaki sa mesa niya. Hindi yun natumba dahil sa kalasingan. Natumba yun dahil sa isang tao. "What the hell?" Bulalas niya nang makitang may nag-aaway sa kinaroroonan niyang bar. "Holy cow!" Muli niyang sabi ng sunod-sunod na bumagsak ang kalalakihan sa paligid. Natulala si Magnus na nasaksihan. Hindi siya makapaniwala sa nakita. "Kung manggugulo kayo, wag dito. Mga pasaway, dinadagdagan niyo ang trabaho ko." Sigaw ng isang babae na siyang dahilan sa pagbagsak ng mga kalalakihan. Napanunok si Magnus nang biglang tumingin sa kanyang direksyon ng babae. Hindi siya mapakali nang humakbang ito palapit sa kinauupuan niya. Napaigtad siya nang ipatong nito ang isang paa sa nawasak na mesa. Tinukod nito ang siko sa tuhod at dumukwang sa kanya. Kinabahan naman siya nang hawakan nito ang kanyang mukha at iniharap dito. "Tch, kamukha mo lang pala." Sambit nito at baliwala siyang tinalikuran. Nakahinga ng maluwag si Magnus nang mawala sa paningin ng babae. Inisang lagok niya ang natirang inumin sa baso dahil sa kaba. Pagbaba niya sa baso, narinig naman niya ang sinabi ng isang waiter. "Mabuti na lang talaga siya ang bouncer natin dito. May nagliligpit ng mga pasaway tulad ng grupong to." Nagulat siya sa narinig. Bouncer pa lang babaeng yun. Hindi na talaga siya babalik sa bar na ito. Baka madamay siya kapag may nangyaring gulo. Nakakatakot pa naman ang bouncer na yon. Pinagpawisan si Magnus nang maalala ang pangyayaring yon. Maging ang mukha ni Sabrina ay malinaw niyang naalala. Kanina ay hindi niya agad natandaan ang mukha ng babae. Dahil siguro sa katagalan na rin ang huli niya itong nakita. Pero after niya alalahanin ang nakaraan, bigla ay luminaw ang mukha ng babaeng bouncer na yon na si Sabrina din pala. At aminado siyang nagandahan na rin siya noon sa babaeng bouncer. Pero mas nanaig sa kanya noon ang takot sa babae dahil sa tapang nito at inakala pa niyang tibo ito na maganda. Wala sa sarili siyang napaatras nang humakbang palapit si Sabrina. Alam niyang lalapitan nito ang nakahundusin ni lalaki sa harap nila. Pero pakiramdam niya, siya ang lalapitan nito. "Ikaw ang babaeng yun 2 years ago, Sabrina." Sambit niya na nakakuha sa atensyon ni Sabrina. Chapter 3. Bumaling ang tingin ni Sabrina nang marinig ang sinabi ni Magnus Anticlair. Kilala niya ang lalaking ito na palaging laman ng magazine, telebisyon at internet. Kaibigan din ito ni Jude na step-sibling niya. Palagi itong bukang bibig ng kanyang kapatid sa tuwing may family dinner sila. Ayaw lang niya sa pagiging presko ni Magnus, kaya nagpanggap siyang hindi ito kilala kanina. "Nagkakilala na kayo 2 years ago? Tanong ni Jude kay Magnus. Nagtataka man sa tinutukoy ni Magnus, binaliwala na lang yun ni Sabrina. Kailangan pa nilang ligpitin ang mga kalat sa bar. All around na kanyang trabaho sa Lively Bar,
pero isa talaga siyang bouncer. Kaibigan ng pamanaw niyang ama ang may-ari ng bar na nasa ibang bansa ngayon. Siya ang pansamantalang nangangasiwa sa bar. Siyam na katao lang sila na nagtatrabaho sa bar na yon, kaya lahat ng trabaho rito ay tulong-tulong sila. Hindi sila pwedeng kumuha ng panibagong tauhan sa bar dahil ayaw na ng may-ari. Maayos naman itong magpasweldo kaya kinakaya nila ang lahat ng trabaho. Heidi, ilipat mo muna mga customers sa Lively Studio. Isama mo si Pink, Yellow at Purple para may mag-aasikaso sa kanila. Utos ni Sabrina sa kasamahan. Sige, kami na bahala sa kanila. Sagot nito. Apple, ilista mo mga damages at prices ng mga nawasak na gamit. Sisingilin natin sa dalawang yan. Muli niyang sabi sa isa pa. Don't worry, nagawa ko na yan. Nasanay na rin ako sa trabaho ko pagkatapos ng gulo, kaya ginawa ko na kahit wala pang utos mo. Pinakita nito ang hawak na notebook sa kanya habang nakangiti. Good. Tawagin mo si Sandro, Sammy at Santo. Pabitbit mo ang dalawang yan. Nariyan na sila. Turo nito sa tatlong bouncer na inutusan niya kanina para linisin ang limang lalaki sa likod ng bar. Iniiwasan niya talaga na magkaroon ng gulo sa loob ng bar, pero hindi yun maiiwasan tulad ngayon. Kailangan pa nilang mag-overtime para lang maglinis ng kalat. Halos linggo-linggo ay may gulo sa bar nila. Basta nalasing na ang mga customer nila, nawawala na sa mga sarili hanggang magsuntukan na. Swerte na talaga kapag walang naging gulo sa bar nila sa loob ng isang linggo. Okay, sige. Simulan na natin ang paglilinis. Sabi ni Sabrina sa mga kasama. Naging abala ang grupo ni Sabrina sa paglilinis ng mga kalat sa loob ng bar. Kaya hindi niya napansin ang paglapit sa kanya ni Magnus. Let me help you. Submit nito sa kanya at nagsimulang itayo ang mga natumbang upuan at mesa. Tutulong na rin kami. Sambit din ang isa nitong kasama. Hinayaan na lang niya ang mga ito. Hindi niya pipigilan ang pagmamagandang loob nito. Mas mabuti yon para mabilis silang makatapos. Lumapit din sa kanya si Jude. Narinig niya ang buntong hininga nito. Itinigil niya ang pagwawalis at hinarap ang kapatid. May sasabihin ka? Tanong niya rito. Uuwi ka ba sa weekend? May family dinner tayo. Kailangan kumpleto tayo sa bahay. Baka magtampo ang mami mo kung hindi ka pupunta. Kung mananahimik si Jade sa isang tabi, baka pumunta ako. Sagot ni Sabrina tukoy sa bunsong kapatid ni Jude. Jude is 6 years older than her. 3 years naman ang tanda sa kanya ng kapatid nitong si Jade. Hindi sila magkasundo ng babae. Palagi siya nitong inaasar kapag nakikita sila. Binabaliwala na lang niya para sa kanyang mami. Ayaw niyang ito ang pag-inita ni Jade kapag pinatulan niya. Huwag mo nalang pansinin ang pang-aasar sa iyo ni Jade. Makulit lang talaga yun. Theater actress ang kapatid mo. Magaling siyang umarte sa harapan niyo, pero lumalabas ang totoo niyang ugali kapag kami ni mami ang kaharap niya. Hindi niya ako maloloko. Kapatid mo rin si Jade, Sabrina. Seryoso nitong sabi. Huwag mong ipamukha sa akin yan, Jude. Hindi ko kayo kadugo. Mabait ako sa'yo dahil mabuti ang turing mo sa akin. Pero hindi magiging maganda pakikitungo ko kay Jade kung hindi rin maganda ang turing niya sa amin. Patas lang kami. Sagot ni Sabrina. Ano bang kinagagalit mo kay Jade? Dahil ba kay David? Nagagalit ka ba sa kanya dahil mas pinili siya ni David kaysa sa'yo? Nagpanting ang tainga ni Sabrina sa sinabi ni Jude. Pinagsak niya ang hawak na walis at dustpan. Muling sumabog sa sahigang dinakot niyang bubog. Napatingin sa kanila ang mga kasama. Walang kinalaman si David sa alitan namin ni Jade. Kung ganon, sabihin mo sa akin ang dahilan. Huminga ng malalim si Sabrina. Seryoso siyang tumingin kay Jude para malaman ang magiging reaksyon nito sa sasabihin niya. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na muntik na kaming mamatay ni Mami dahil kay Jade? Inalis niya ang preno ng sasakyan ni Mami kaya kami na-aksidente 2 months ago. Paniniwalaan mo ba ako kapag sinabi kong ayaw niya kay Mami at gumagawa siya ng paraan para maghiwalay sila ng daddy mo? Sinasabihan niya ng masasakit na salita si Mami. Iniinsulto at pinahihirapan sa bahay niyo. Nakita mo ba ang ilang sugat at pasa ni Mami? Kagagawan niya ng kapatid mo. No, imposibleng gawin ni Jade ang mga bagay na yan. Umiiling nitong sagot. Pagak na tumawa si Sabrina. Tulad ng inaasahan ko, hindi ka maniniwala sa akin.
mas matingkad pa rin ang dugo sa tubig. Mas paniniwalaan mo ang kapatid mo kaysa sa amin ni Mommy. Sampid lang naman kami sa pamilya niyo eh. Pero ito ang tatandaan mo, Jude. Kapag inubos ni Jade ang pasensya ko, kahit si Mommy hindi mapipigilan ng gagawin ko sa kanya. Kaya pagsabihan mo siya. Babala niya rito bago muling nagpatuloy sa paglilinis. Samantala, narinig ni Magnus ang usapan ni Jude at Sabrina. Kaya kinuha niya ang atensyon ng lahat para humupa ang tensyon sa magkapatid. Everyone, listen to me. Birthday ko ngayon at mag-celebrate tayo pagkatapos maglinis. Kaya bilisan natin ang paglilinis dahil pagsasaluhan pa natin ang cake na pinadala ng kaibigan ko. Masaya niyang anunsyo. Happy birthday, Magnus Auntie Claire. Pa-picture po mamaya, ha? Sambit ng isa sa kasama ni Sabrina. Sure. Nakangiti niyang sagot na nagpakilig sa babae. Komplikado pa lang sitwasyon ng pamilya ni Jude at Sabrina. Mahinang sabi ni Ken sa kanya. Family problem yun, kaya hindi tayo pwedeng makialam, Ken. Sabihin mo, Tol. Pumaling si Magnus kay Ken nang marinig ang seryoso nitong boses. Ang ano? Bakit kailangan natin maglinis dito? Hindi naman tayo ang may kagagawan sa kalat, ah. Kung alam kong tayo rin ang maglilinis nito, dapat dito na natin pinatumba ang mga hambog na yun kanina. Pabiro niya itong hinampas sa balikat. Gusto mo bang mabugbog ng Amazon ang bouncer na magandang yon? At sa kakawang gawa ang tawag dito, Ken. Isa tayong mabuting mamamayan ng bansang Pilipinas. Matulungin sa nangangailangan at mabait na nila lang na may kapal. Higit sa lahat, guwapo. Kaya kumilos ka na riyan. Walis na, bilis. Sus, wag ako, Magnus. Dumidiskarte ka lang yata kay Sabrina eh. Hindi ka niyan papansinin, no? Bato ang puso ng isang yan, tapos ikaw babaero. Hindi kayo bagay. Pahabol nito bago muling naglinis. Maraming salamat sa suporta, Tol. Malaking tulong ang sinabi mo. Sarkastiko niyang sabi. Tumawa lang naman ito at nagpatuloy na sa paglilinis. Makalipas ang ilang oras ay pagod na umupo si Magnus sa sahig. Pagkatapos nilang maglinis. Ngayon nauunawaan na niya si Sabrina kung bakit ayaw nitong may gulo sa bar. Mahirap pala talaga maglinis. Masakit sa likod ng ilang oras na pagyuko. Tol, pagsaluhan na natin ang cake mo. Sigaw sa kanya ni Ken. Hawak nito ang box ng cake na galing kay Don. Tumayo siya at lumapit sa mga ito. Kantahan muna natin ang celebrant. Hiling ng babaeng kasamahan ni Sabrina sa trabaho. Tulad ng sinabi ng babae, kumanta ang mga ito ng happy birthday. Napakamot na lang sa batok si Magnus dahil sa hiya. Matanda na siya para sa ganoong bagay. Blow the candle! Sambit ng mga ito pagkatapos kumanta. Nakisakay na rin si Magnus sa gusto ng mga kasama at hinipan ng kandila. Picture taking! Sigaw ng isa pa sa katrabaho ni Sabrina. Pumunta sa loob ng bar counter ang babae at ipinatong ang phone nito sa hani ng mga beverage. Closer guys! Sambit nito nang hindi sila magkasya sa screen ng phone nito. Sumama ka rin, Sab! Hinila ng babae si Sabrina nang hindi ito kumikilos. Aksidente pa itong natisod kaya maagap na sinalo ni Magnus ang dalaga. I'll catch you when you fall. In love with me. Nakangiting sabi ni Magnus sa may kinlat dito. Tinaasan lang siya ni Sabrina ng kilay at umalis sa pagkakahawak niya. Kota na siya sa pagdedemon nito ngayong araw. Wala pang 4 na oras na makilala niya ito. Ilang beses na siya nitong binaliwala. Closer guys! Sambit niya sa mga kasama kahit siksika na sila. Gusto niyang mas mapalapit kay Sabrina dahil katabi niya ito. Move! Nagbabantang sabi ni Sabrina kay Magnus habang tinutulak ang binata. Hindi naman siya gumagala sa pwesto kahit anong tulak nito. Katabi niya ang 3 bouncer na doble yata ang laki ng katawan sa katawan niya. Hinawakan ni Magnus ang braso ni Sabrina at inilagay sa unahan niya. Tumayo siya sa likuran nito at hinawakan ang mukha ng dalaga. Binaling niya yon sa harap ng kamera. Smile, Sabrina! Nakangiti niyang sabi bago sunod-sunod na nag-click ang kamera. Malakas namang tinapik ni Sabrina ang kamay niya, kaya mabilis niyang inalis. Bakal yata ang kamay ni Sabrina dahil agad siyang nasaktan sa tapik nito. Waki naman! Ay, namatay ang ilaw? Sambit ng babae nang biglang dumilim.
Naramdaman ni Magnus na aalis sa pwesto si Sabrina. May kalokohan pumasok sa isip niya at niyakap ito sa gitna ng dilim. Kung hindi ito madadala sa ngiti, baka sa yakap makuha niya ito. Pakawalan mo ako, peste ka. Mahina at nanggigigil nitong sabi. Marahil ayaw nitong malaman ng mga kasama na yakap niya ito ngayon. Ngumiti naman si Magnus kahit hindi nito nakikita ang reaksyon ng dalaga. Mahirap pakawalan ng bagay na hawak ko na, Sabrina. Lalo ka na. Stay put ka lang dyan at damhin ang init sa loob ng bisig ko. Maraming babae ang halos magpakamatay para lang makarating kung nasan ka ngayon. Maswerte ka dahil ako nang nag-offer sa'yo. Kahit hindi ka magpasalamat, still, you're welcome. Pili yung bulong niya rito. Huminga ito ng malalim at sumandal sa dibdib niya. Mas lumawak ang ngiti ni Magnus dahil hindi na ito nagpumigla sa yakap niya. Tama siya dahil sa yakap pala niya ito mapapaamo. Pero mali ang akala niya. Nabitiwan niya si Sabrina nang bigla nitong kagatin ang dibdib niya. Oh shit! Daing niya. Hinaplos pa niya ang nasaktang dibdib. Pakiramdam niya'y magsusugat yon dahil sa hapdi. Magnus, anong nangyari sa'yo? Gamitin mo kasi ang phone mo para hindi ka natitisod. Sambit ni Ken sa kanya. Nakaharap sa kanya ang flashlight ng phone nito. Sandro at Santo, bring them outside. The rest, follow me. Seryosong utos ni Sabrina kasabay ng pagbukas ng ilaw. Ngunit nagtaka si Magnus nang makita na hindi lang sila ang naroon sa bar. May limang tao na nakatayo sa bungod ng pintuan. Tatlong lalaki at dalawang babae. Pero hindi na nila naitanong kung sino ang mga iyon. Hinila na sila palabas ng dalawang bouncer. Chapter 4. Dahil sa hindi inaasahang pagdating ng limang panauhin, tinawagan ni Sabrina ang kanyang Tito Mando, ang may-ari ng bar. Sabrina, iha, kung tumawag ka para itanong ang tungkol sa iyong mga bisita, alam ko na pupunta sa Larian ngayong araw. Diretsyong sabi ni Mando pagkasagot ng tawag ni Sabrina. Tito, ano po bang ginagawa nila? Bigla na lang silang sumusulpot, tapos kailangan namin magsara ng ilang linggo o buwan para gamitin nila ang bar? Nakakapagtaka dahil hindi kami pwedeng pumunta rito kapag narito sila. Curious na tanong ni Sabrina. Sinulipan pa niya ang limang panauhi na sinusuri ang bawat sulok ng bar. Kahina-hinala ang kilos ng mga ito at tila palaging alerto. Ilang beses na niyang nakakasalamuha ang lima. Pero wala siyang ideya sa ginagawa ng mga ito. Isang palatandaan ng pagsulpot ng mga ito ay ang biglaang pagpatay ng ilaw, katulad ng nangyari kanina. Hindi niya alam kung ano ang purpose ng pagpatay ng ilaw sa tuwing dumarating ang mga ito. Top secret daw ang ginagawa nila. Hayaan mo na sila, iha. Sagot nito. Mga agent po ba sila? Mahina niyang tanong para iwasan na marinig ng panauhin. Tumawa lang naman si Mando sa kabilang linya. Ikumusta mo na lang ako sa iyong ina, iha. Magpapaalam na ako sa iyo. Marami pa akong gagawin. Basta gawin mo lang ang inuutos nila. Maliwanag ba? Sige po, Tito. Mag-iingat kayo riyan. Matapos sa pag-uusap ni Sabrina at Mando, hinarap naman ng dalaga ang mga bisita. Miss Kim, kailangan namin ng lugar simula bukas. Formal na sabi sa kanya ng lalaki na nagpakilala bilang Akilo. Ito rin ang palagi niyang nakakausap sa lima. Hanggang kailan niyo gagamitin ng bar? Tanong niya rito. Tatawagan ka na lang namin. Sagot nito. Tumango na lang si Sabrina. Wala naman siyang magagawa dahil yun ang utos ng Tito Mando niya. Patuloy pa rin ang sweldo nila kahit hindi nagtatrabaho at isa yon sa gusto ng mga kasama niya. Sumasideline naman siya sa ibang bar kapag kailangan ng bouncer. Kapag wala, tambay siya sa bahay at nagbababad sa pagbabasa ng libro at pananood ng telebisyon. Dumating ang weekend kaya napilitang dumalo sa family dinner si Sabrina. Simula nang mag-asawa ulit ng kanyang ina, lumipat na ito ng tirahan at nag-iisa na lang siya sa kanilang bahay. Miss Sabrina Kim, naghihintay na po sila sa komedor. Magalang na sabi ng isang kasambahay nang buksan nito ang pintuan. Dumiretso si Sabrina sa komedor. Nakita niyang kompleto na ang lahat doon. Maging si David, ang boyfriend ni Jade na ex-boyfriend naman niya, ay naroon din. Sab, upo ka na. Kanina ka pa namin hinihintay. Masayang paanyaya sa kanya ni Alicia, ang asawa ni Jude na isa ring modelo.
Tumayo naman ang kanyang ina at sinalubong siya ng yakap. Akala ko hindi ka darating, anak. Sambit nito na halata ang kasiyahan sa boses. Niyakap niya rin ang ina, pero kumislot ito nang lumapat ang kanyang kamay sa likuran nito. May masakit ba sa'yo, Mom? Umiwas ito ng tingin at pilit na umiti. Wala, anak. Anong nangyari sa kamay mo? Pansin nito sa nakabenda niyang kamay. Nasugatan siya nang sanggahin ng lalaki ang suntok niya gamit ang bote ng alak. Nakalis na siya sa bar nang mapansin ang nakabaon na bubog doon, na hindi niya naramdaman na kumirot yun. Minor accident lang po, sagot niya. Mag-iingat ka sa susunod. Halika na para makakain na tayo. Marahan siya nitong hinila patungo sa mesa. Lumapit muna si Sabrina sa Uncle Jeff niya at nagmano. Sa susunod, iha, sabihin mo kung mahuhuli ka. Lumalamig ang pagkain dahil sa paghihintay namin sa'yo. Nakangiti nitong sabi sa kanya, pero alam niyang hindi totoong ngiti ang nakapaskil sa labi nito. Pasensya na po, Uncle Jeff. Nahirapan po akong sumukay kanina. Sagot niya. Wala siyang sariling sasakyan at hindi rin siya bumibili kahit kaya naman niyang bumili. Nakakapagod mag-drive tapos maiipit pa siya sa traffic. Baka makatulog siya sa gitna ng kalsada sa pagkainip. Nagtitiis na lang siya sa 3 oras na biyahe para makarating sa bahay ng mga ito. Kung hindi dahil sa kanyang ina, hindi siya sisipot sa dinner na ito. Tinawagan mo sana ako, sis, para nasundo ka namin ni David. Nakangiting sabi ni Jade. Parehong-pareho talaga ang ngiti ni Jade at ng ama nito. Mga mapagkunwari. Wala namang mawawala kung ipakita ng mga ito ang totoong ugali sa kanya. Wala siyang pakialam. Tanging si Jude at Alicia lang ang nararamdaman niyang sincere ang pakikitungo sa kanya sa pamilyang yon. Hayaan mo, sa susunod sasabihan kita. Nakangiti rin niyang sabi. Kung nagpapakita ng peking ngiti ang mga ito sa kanya, kaya rin niya yon. Sabrina, umupo ka na rito. Paanyaya ni Alicia sa upuan na nasa tabi nito. Ayaw sana niyang umupo roon dahil katapat yon ang upuan ni David. Pero tahimik na lang siyang sumunod. Hindi naman siya bitter dahil kay David. Wala na siyang nararamdaman para sa lalaki. Taksil ito na pinagsabay sila ni Jade. Isa pa, 6 na buwan na silang hiwalay. Ayaw lang talaga niyang pinamumukha sa kanya ni Jade na napunta rito si David kahit wala siyang pakialam. Naiinis siya sa pamamaraan nito ng pangaasar sa kanya na parang napaka-inosente. Ayaw pa naman niya sa lahat ay mapagkunwari. Pakiramdam niya ginagawa siyang tanga kapag ganoon ang pakikitungo sa kanya. Nagsimula ang tahimik nilang hapunan. Masasarap ang mga nakahain na pagkain, pero nahihirapan si Sabrina na lunukin ang kinakain. Mas marami pa ang iniinom yung tubig kaysa nilulunok na pagkain. Jude, kumusta ang modeling? Panimula ni Jap. Okay naman, Dad. Meron kaming event sa Singapore next week. That's nice. Isama mo si Alicia para hindi siya mainip sa bahay niyo. Kasali ako sa event, Dad, kaya magkasama pa rin po kami ni Jude sa Singapore. Sagot naman ni Alicia. Good. How about you, Jade? How's your acting career? Baling ito sa bunsong anak. It's great, Dad. May offer sa akin na gumawa ng drama sa telebisyon, pero pinag-iisipan ko pa. Marami pa kasi akong project sa theater. Baka hindi ko kayanin. Nakangiti nitong sabi. Do what you think is good for you. Don't force yourself. Baka mawalan ka ng oras kay David. Kailan ba kayo magpapakasal? Nasamid naman si David kaya napatingin si Sabrina sa lalaki. Tinaasan niya ito ng kilay nang nahuli niyang nakatingin rin ito sa kanya. Soon, Dad. Right, hon? Malambing na sabi ni Jade kay David pero sa kanya nakatingin. Palihim niya lang itong inirapan at itinuon ng paningin sa pagkain. Yeah, tipid na sagot ng lalaki. How about you, Sabrina? Kailan ka titigil sa trabaho mo sa bar? Ayoko makikita ka roon ng mga kakilala ko at madudungisan mo pangalan namin. Matagal kong iningatan ang reputasyon ng pamilya kaya ayokong sisirain mo yun. Pagsabihan mo yung anak mo, amor. Sige, kakausapin ko siya. Mahinang sagot ng kanyang ina. Ito ang ayaw ni Sabrina. Isa-isa silang tatanungin ni Jap sa mga trabaho nila, tapos sahantong sa pagmamaliit sa kanyang trabaho. Wala namang masama sa pagiging bouncer.
Marangal yun at mahal niya ang kanyang trabaho. Don't worry, Uncle Jap. Kim pa rin po ang dinadala kong apelido at hindi Santos. Wala rin pong nakakakilala sa akin na taong kakilala nyo. Hindi naman po nila alam na may anak si Ma'am bago kayo nagpakasal eh. Safe pa rin pong iniingatan mo reputasyon. Magalang niyang sagot, ngunit may talim ang bawat salita niya. Sabrina, mahinang saway ng kanyang ina. Uminom ng tubig si Sabrina kahit kanina pa siyang umiinom. Tapos na po akong kumain, aalis na po ako. Malayo pa ang biyahe. Magalang siyang nagpaalam sa mga ito. Dito ka na matulog, anak. Sambit ng kanyang ina. Hayaan mo siyang umalis, amor. Hindi ko kinukonsente ang mga ganyang ugali. Pigil ni Jap sa asawa. Kung hindi ka magbabago, wala kang puwang sa pamilyang to, Sabrina. Baling ito kay Sabrina. Ihaatid ko lang siya sa labas. Presenta naman ni Jude. Napansin pa ni Sabrina ang ngisi ni Jade bago siya umalis sa komedor. Hindi mo na ako kailangang ihatid, Jude. Kaya ko namang lumabas sa bahay niya nang nag-iisa. Sambit niya sa lalaki paglabas nila sa mansyon ng ama nito. Tumigil sa paglalakad si Jude. Apologetic itong tumingin sa kanya. Pasensya ka na kay Dad, Sabrina. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan humanap ng ibang trabaho. Yung hindi delikado na tulad sa bar. Mahal ko ang trabaho ko, Jude. Wala naman ako nakikitang problema dun eh. Mataas lang talaga ang career standard ni Uncle Jap, kaya ayaw niya sa trabaho ko. Akala kasi ni Dad na, akala niya nagbebenta ako ng aliw. Pagpapatuloy ni Sabrina sa salitang hindi masabi ni Jude. Alam mong walang ganun sa Lively Bar, pero hindi sila naniniwala. Ayaw kasi nilang pumasok para patunayan na maayos ang trabaho ko ron. Mas mapapanatag ako kung titigil ka na sa pagiging bouncer. Mahirap na, baka mapahama ka. Laging maraming lasing dun. Nag-aalala nitong sabi. Ayos lang ako, Jude. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Huwag mo na akong ihatid. Alis na ako. Paalam niya rito. Gabi na, Sab. Ipapahatid na lang kita sa driver. Pigil ni Jude sa kanya. Huwag na. Bumalik ka na lang sa loob. Baka magalit pa ang daddy mo kapag natagalan kang bumalik. Hindi na siya napigilan ni Jude nang naglakad siya paalis. Pumara ng taxi si Sabrina nang makarating siya sa kanto ng sakayan. Magpapahatid na lang siya sa kanyang bahay para hindi siya abutan ng hating gabi sa daan. Pero hindi naman siya nakaligtas sa mahabang traffic. Kuya, wala bang mas mabilis na daan? Kanina pa tayo rito ah. Naiinip niyang tanong sa driver. Wala po, ma'am. One way lang po ito patungo sa pupuntahan mo. Sadya pong ganito ka-traffic dito kapag sumasapit ang gabi. 30 minutes na tayong nakatigil dito pero hindi man lang umuusad ang traffic ko. Nagugutom na ako. Reklamo niya. Mabuti sana kung nakakain siya ng maayos kanina. Wala sanang problema kahit abutin siya ng 2 oras doon. Kaya lang, hindi naman siya nakakain ng maayos sa bahay na yon. Ang sarap nga ng pagkain, mahirap namang lunukin. May tindahan dun, ma'am. Bumili ka muna ng pagkain mo. Magandang suggestion nga yan, kuya. Sambit niya at bumaba sa taxi. Tumakbo si Sabrina patungo sa isang tindahan. Pero may biglang dumaan sa unahan niya, kaya nabunggo niya ito. I'm sorry. Paumanhin niya sa lalaking nakasuot ng hoodie jacket. Bahagya lang itong yumuko at mabilis na umalis. Nagpatuloy na lang siya patungo sa tindahan. Napansin pa niya ang isang babae na tila may hinahanap. Nagtataka siya sa itsura nito. Magulo ang buhok, kalat ang lipstick at wala sa ayos ang suot na damit. Maganda ito at balingkinita ng katawan. May makinis na balat. Pero nakapagtataka na nasa labas ito sa ganoong oras. Nilampasan siya ng babae kaya dumiretso siya sa tindahan. Manang, pagbilan po ng biskwit na to. 3 po at 2 mineral water. Mabilis niyang sabi sa tindera. Nang makuha ang binili at nakapagbayad, bumalik na siya sa taxi. Ibinigay niya sa driver ang isang biskwit at bottled water. Sigurado siyang hindi pa rin ito kumakain ng hapunan. Salamat, ma'am. Nakangiti nitong sabi. Tahimik lang silang kumain habang hinihintay ang pag-usad ng trapiko. Umiinom siya ng tubig nang biglang may pumasok sa taxi. Muntik na siyang nasamid nang makita ang nakabungguan niyang lalaki kanina. Pero tuluyan siyang nasamid
nang alisin nito ang hud sa ulo at masilayan ang malawak nitong ngiti na tila wala ng bukas. Magnus? Gulat niyang sabi. Chapter 5. Hello Sabrina. Nakangiting bati ni Magnus sa dalaga. Anong ginagawa mo rito? Nagtataka niyang tanong. I don't know. Maybe fate brought me here to start our future. Kumindot pa ito sa kanya habang nakangiti. Inirapan naman ito ni Sabrina. Naiinis talaga siya sa pagiging presko ni Magnus. Akala siguro nito nadadala siya sa palikero nitong ngiti. Hindi siya ganoong babae. Hindi porke gwapo ay bibigay na agad siya. Nag-iingat din siya para hindi masaktan. Sa style pa naman ni Magnus, parang hindi ito mananatili sa isang babae. Ayaw niyang sa ganoong lalaki. Nabigla si Sabrina nang kabigin ni Magnus ang katawan niya palapit. Mahigpit siya nitong niyakap at sinubsob ang ulo sa balikat niya. What are you doing? Get off me, bastard! Gigil niyang sabi habang tinutulak ito palayo. Sandali lang, Sabrina. Nasa tapat natin ang babaeng tinatakasan ko. Gusto pa kasi niya ng second round pero ayoko na. Napilitan lang akong pagbigyan siya dahil maganda ang katawan niya. Pero hindi pasado sa akin ang performance niya sa kama. Hindi man lang siya marunong mag-blow. Bastos! Sigaw niya para pigilan ang sinasabi nito. Inipon niya ang lakas at bigla itong itinulak. Napasandal ito sa kabilang pinto dahil sa ginawa niya. Hinampas pa niya ito ng hawak na bote ng mineral water. Wala akong pakialam sa problema mo. Lumayo ka sa akin. Lumabas ka rito. Nakakadiri kang lalaki ka. Labas! Sasabihin pa talagang ganoong bagay sa kanya? It's a private thing. Ayaw niyang nakakarinig ng ganoon, lalo na at kapwa niya babae ang tinutukoy nito. Pakiramdam niya binabastos din siya. Hey, stop it! Umaandar na ang taxi, kaya hindi na ako makakababa. Sambit ni Magnus habang hinaharang ang dalawang braso sa mga hampas niya. Kuya driver, itigil mo sa tabi ang sasakyan. Palabasin mo ang isang to. Ayoko makapitan ng bakterya kapag nagtagal siya rito. Utos niya sa driver. Kinabig naman ang driver ang manibela. No, Manong. Please continue driving. Babayaran kita ng doble kapag hindi mo ako pinalabas. Pigil ni Magnus sa lalaki. Nakita ni Sabrina sa rearview mirror ang paghanga sa mga mata ng driver nang makilala si Magnus. Sir Magnus Anticler? Ikaw po pala yan? Pwede po bang magpa-selfie tayo mamaya? Idol po kasi kita. Palagi kong pinapanood ang mga pelikula mo. Ang astig mo kasi ron. Meron din kaming mga magazine mo sa bahay. Tagahanga mo rin kasi ang panganay ko. Masayang sabi ng taxi driver. Alright, sige. Basta wag mo akong palabasin, okay? Yes, sir. Masaya nitong sabi at nagpatuloy sa pagmamaneho. Huminga ng malalim si Sabrina at binaling ang tingin sa labas ng bintana. Mukhang hindi niya maitataboy si Magnus kaya hinayaan na lang niya ito. Saan ka galing at inabot ka ng gabi sa daan? 9 PM na. Tanong ni Magnus na hindi naman niya pinansin. Kung hinahanap mo ang future mo, narito na ako. Hindi mo na kailangan pumunta sa malayo. Kusa na akong lumalapit sa'yo. Kaya chance mo na to para sunggaban ako, Miss Pretty. Hindi pa rin niya ito pinansin. Iniisip niya na kapag hindi siya nakipag-usap, titigil na ito sa pagsasalita. Pero wala yata sa bokabularyo ni Magnus ang manahimik. Ano bang inilagay mo sa inumin ko at ganito ako sa'yo, Sabrina? Nakatuon lang kasi ang tingin ko sa'yo. Wala akong nakikita kundi ikaw lang. Bumaling ka sa ibang direksyon para may makita kang iba. Baliw. Masungit niyang sabi at bahagyang tumingin dito sabay irap. Tama ka. Nababaliw na ako. Nababaliw sa'yo. Nakakabaliw ka kasi. Madamdamin itong sabi. Sinabayan pa ng pagbungay ng mga mata na mas lalong nagpainis kay Sabrina. Mananahimik ka ba o sisipain kita palabas ng taxi? Banta niya rito. Pero immune yata ang lalaki at hindi umubra ang pagbabanta niya. Hindi ko kayang manahimik kapag may magandang binibini sa tabi ko. Kasalanan ng kagandahan mo kaya nagiging madagdal ako. Pakiusap lang, Magnus. Huwag mo kong idamay sa mga kalokohan mo. Humanap ka ng ibang babae na handa makipaglokohan sa'yo. Huwag mong guluhin ang katahimikan ko. Kuya, igilid mo ang sasakyan. Bababa na ako.
Galit niyang baling sa driver. Mabilis namang sumunod ang driver. Ibinigay niya ang 500 piso bago bumaba. Hindi na niya kinuha ang sukli dahil sa inis niya kay Magnus. Sabrina baby, may naiwan ka. Sigaw ni Magnus na bumaba rin sa taxi. Lumingon siya rito sa pag-aakalang may naiwan siya. Pero nakangisi nitong mukha ang sumalubong sa kanya. Naiwan mo ang puso ko. Nakangiti nitong sabi habang nakabormang puso ang kamay sa tapat ng dibdib. Buisit, huwag mo akong susundan Magnus, binabalaan kita. Bulyaw niya rito. Hindi kita sinusundan, tinataha ko ang daan patungo sa future ko. Kaya lang ikaw pala ang future ko. So basically, sinusundan talaga kita. Sagot nito sa hulihan niya. Peste ka, lumayo ka sa akin. Naiinis niyang sigaw. Umiinit ang ulo niya sa kakulitan nito. Sige na, lalayo ako. Pero sa isang kondisyon. Pwede bang dalhin ko ang puso mo? Sa inis ni Sabrina, ibinato niya rito ang bagay na nadampot mula sa bulsa. Nasalo naman yun ni Magnus. Your phone? Ngumiti ito ng pilyo. Ito ba ang paraan mo para makuha ang number ko? Ito na, ilalagay ko na. Nahiya ka pang magtanong. Pwede mo naman sabihin sa akin na gusto mo ako makatext. Hindi naman ako madamot. Kung gusto mo, pati kaluluwa ko, ibigay ko na rin sa'yo. Pilyo pa nitong dugtong. Walang sabi-sabi namang binawi ni Sabrina ang cellphone at tinalikuran nito. Teka lang Sabrina, hindi ko pa natatapos i-type ang number ko. Sayang naman ang effort ng pagbato mo kung hindi mo kompleto. Muli nitong sabi habang patuloy siyang sinusundan. Huminga ng malalim si Sabrina at tumigil sa paglalakad. Mukhang hindi siya nito titigilan kaya lumapit siya rito. Malawak pa rin ang ngiting nakapaskil sa mukha ni Magnus na malinaw niyang nakikita sa suot nitong hood. Tinitigan niya ang lalaki at marahang iniangat ang kamay patungo sa mukha nito. Malamlam ang mga matang nakatingin siya rito. Ang mga ganyang tingin ang nagpapaluhod sa aming mga lalaki. Huwag mo akong pilitin na sambahin ka, Sabrina. Handa akong lumuhod, basta nakahiga ka. Paos nitong sabi nang haplusin niya ang pisngi nito. Gusto na niya itong saktan sa sinabi nito, pero hindi yun maaari. Sikat na tao si Magnus. Maraming tao sa paligid niya. Ayaw naman niya maging trending kinabukasan. Ngumiti si Sabrina kay Magnus. Napalunok naman si Magnus. Hahapitin na sana nito palapit si Sabrina nang biglang tanggalin ng dalaga ang suot nitong hood. Si Magnus! Narito si Magnus Anticlair! Sigaw ni Sabrina na nakakuha sa atensyon ng mga tao sa paligid. Hindi nakaalis sa pwesto si Magnus nang biglang dumugi ng mga tao. Sinamantala naman ni Sabrina ang pagkakataon at mabilis na umalis. Nakangisi pa siyang kumaway sa lalaki. Nakahinga ng maluwag si Sabrina nang makalayo kay Magnus. Tumigil siya sa isang waiting shed para maghintay ng masasakyan. Nahirapan siya makakuha ng panibagong taxi dahil konti na lang ang dumadaan ng sasakyan. Mag-isa na lang siya sa waiting shed at naiinip na siya sa paghihintay. Kasalanan to ng kahanginan ni Magnus. Minamalas ako pag nasa paligid siya. Paninisi niya sa lalaki. Nagdesisyon siyang maglakad muna habang naghihintay ng dadaan ng sasakyan. Ilang saglit pa nang matanaw niya ang Lively Bar. Taliwas sa pangalan nitong Lively, napakalungkot nitong tingnan dahil sa patay na ilaw. Tinahak niya ang daan patungo roon at tumigil sa harap ng bar. Sobrang tahimik doon kaya nanibago siya. Ngunit isang nakakagimbal na putok ang narinig niya na nagmula sa loob. Sisilip sana siya kung anong nangyayari sa loob nang biglang bumukas ang pintuan. Iniluwa noon si Aquilo na hawak ang dumudugong balikat at may hawak itong baril. Aquilo! Gimbal niyang sigaw nang muling umalingawngaw ang putok at tinamaan ito sa likuran. Nadapa ang lalaki at mabilis niyang dinaluhan. Naikubli niya ito sa nakaparadang sasakyan. Miss Kim, umalis ka na. Mapapahama ka rito. Nahihirapan itong sabi. Ano bang nangyayari? Bakit may narinig akong putukan sa loob? Sinong may gawa sa'yo niyan? Nasaan ang mga kasama mo? Sunod-sunod niya ang tanong. My cover was exposed. Anong cover? Ano ba talagang ginagawa niya sa loob? Miss Kim,
Tulungan mo akong dalhin ang memory card na to sa NBI. Hanapin mo si Captain Alvarez. Sa kanya mo to ibigay. Huwag mong ibibigay kahit kanino. Ibinigay nito sa kanya ang isang memory card. Alinlangan pa niya itong tinanggap. Umalis ka na. Sa'yo nakasalalay ang tagumpay ng misyon ko. Taboy nito sa kanya. Paano ka? Nag-aalala niyang tanong. Nanghihina na ako. Nararamdaman kong hindi na ako magtatagal. Umalis ka na bago kanila makita. Bilis! Bahagya siya nitong itinulak palayo. Nagdadalawang isip naman siya na iwanan ito sa kalagayan nito ngayon. Dadalhin kita sa ospital, Aquilo. Inalalayan niya ito, pero pilit siya nitong itinutulak. Pakiusap, Miss Kim. Umalis ka na. Mas mahalaga ang laman ng memory card na yan kaysa sa buhay ko. Patuloy siya nitong tinutulak gamit ang nanghihinang kamay. Napilitan siyang iwanan ito nang marinig niya ang papalapit ng mga yabag. Hindi pa siya nakakalayo nang muling narinig ang sunod-sunod na putok sa direksyon ng Lively Bar. Samantala, nanggigigil na sinipa ni Lowie, isa sa kasama ni Aquilo ang nakahandusay na binata. Walang yaka, Aquilo. Traitor ka. Ipapahamak mo pang grupo namin sa ginawa mo. Tatapusin na kita. Muli nitong kinasa ang hawak na baril. Tama na yan, Lowie. Wala na siyang buhay. Hanapin niyo ang memory card sa kanya. Kailangan nating sirain yun bago pumupunta sa pulisya. Pigil ni Weng sa kasama, ang tumatayong ikalawang leader ng grupo. Ginawa ng mga ito ang suggestion ng kasama. Wala rito ang memory card. Malilintikan tayo kay boss kapag hindi natin nakita yun. Naroon ang mga transaksyon natin. Pati mga mukha natin at ng underboss ay naroon din. Mapapahamak tayong lahat kapag napunta yun sa polis. Kinakabahang sabi ni Carl, isa sa apat na kasama ni Aquilo. May napansin ba kayong tao na nagpunta rito paglabas ni Aquilo? Tanong naman ni Kia, ang isa pang kasama ng mga ito. Malalaman natin sa pamamagitan nun. Turo ni Lowie sa isang CCTV sa poste ng ilaw. Kia, kunin mo ang CCTV footage. Carl, sunugin mo ang bar. Kailangan linisin ang mga ebidensya sa loob. Lowie, kontakin mo ang underboss at sabihin ang nangyari. Pahayag ni Weng. Roger that. Chorus na sagot ng tatlo. Isang oras ang lumipas, natutupok na sa apoy ang Lively Bar. Nakuha na rin ni Kia ang CCTV footage at kilala na nila ang taong kausap ni Aquilo bago bawian ng buhay. According to our underboss, kumikilos na mga tao niya para hanapin si Sabrina Kim. Pahayag ni Lomi. Kumilos na rin kayo. Hanapin si Sabrina Kim at bawiin ang memory card. Kapag nang matigas, patayin. Mahigpit na utos ni Weng. Affirmative. Chorus na namang sagot ng tatlo. Chapter 6. Kinabukasan, maagang nagtungo si Sabrina sa presinto para gawin ang iniutos ni Aquilo. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi kagabi. Tuloy-tuloy lang ang kanyang paglalakad. Sumakit pa ang pindi at hita niya pagkarating sa bahay. Wala rin siyang maayos na tulog dahil sa nangyari. Sir, narito na ba si Captain Alvarez? Tanong ni Sabrina sa desk officer. 10 a.m. pa ang dating niya. Hintayin mo na lang doon. Turo nito sa isang upuan. Sige sir, salamat. Matyagang naghintay si Sabrina. 8 a.m. pa lang kaya 2 oras siyang maghihintay roon. Maya-maya, napansin niya ang pagdating ng isang matangkad na lalaki. Sa tingin niya ay nasa early 50s na ito, pero matikas pa rin ang pangangatawan. Halatang may mataas itong posisyon dahil lahat ng nakakasalubong nitong pulis ay sumasaludo rito. Lizon, kapag may naghahanap kay Alvarez, sabihin mo na nag-leave. May importante akong iniutos sa kanya. Sambit nito sa desk officer. Yes, Chief Torres. Meron na po naghahanap sa kanya. Ayun po, yung babaeng naka-jacket ng maroon. Turo sa kanya ng desk officer. Sandaling tumingin sa kanyang direksyon ang chief at muling tumingin sa kausap ng polis. Pabalikin mo na lang siya next week. Sambit nito bago pumasok sa isang silid. Narinig ni Sabrina ang sinabi nito, kaya hindi na niya hinintay na paalisin siya ng polis. Kusa na siyang lumabas sa presinto.
Habang nasa biyahe, nakatanaw lang sa labas ng sinasakyang bus si Sabrina. Iniisip niya ang nangyari sa harap ng Lively Bar, ang pagkataon ni Aquilo at ang tungkol sa memory card. Kung tama ang hula niya na isang NBI agent si Aquilo, dapat niyang sundin ang sinabi nito. Dapat kay Captain Alvarez mapunta ang memory card at hindi sa ibang tao. Naramdaman ni Sabrina na may umupo sa tabi niya. Hindi niya sana yun papansinin, pero nagsalita ito. Huwag kang gagalaw, kundi sasabog ang tagiliran mo. Banta nito sa kanya habang may nakatutok sa kanyang tagiliran. Lumingon siya sa lalaki. Nakasuot ito ng itim na shades. Pamilyar ito sa kanya. Isa ka sa kasama ni Aquilo na nagpunta sa Lively Bar. Anong kailangan mo sa akin? Mahinahon niyang tanong. Alam mo ang kailangan ko sa'yo. Ibigay mo sa akin ang memory card. Wala sa akin ang hinahanap mo. Sagot niya. Idiniin ito ang bagay na nasa tagiliran niya. Hindi niya alam kung ano yon dahil natatakpan yun ang suot nitong jacket. Huwag mo akong lokohin. Alam kong hawak mo pa rin ang memory card. Wala sa akin ang hinahanap mo. Tanggi pa rin niya. Bahagya itong tumigil sa pagsasalita. Napansin niya ang bahagya nitong pagbaling sa kanan, kaya nakita niya ang suot nitong earpiece. Copy. Sagot nito at hinila siya patayo. Pinatigil nito ang bus at hinila siya palabas. Walang nakakapansin sa sitwasyon nilang dalawa. Nakaakbay ito sa kanya habang nakatutok pa rin ang bagay na hawak nito sa baywang niya. Para lang silang magkasintahan na naglalakad. Bilisan mo. Sambit nito sa kanya. Sinadya ni Sabrina ng matisod para mawalan siya ng balanse. Gusto niyang agawin ang hawak nito, pero hindi niya nagawa nang makitang barilyon. Mas mabilis sa kanya ang bala kaya nagpadala siya sa hila ng lalaki. Sigurado siyang hindi ito magdadalawang isip na barilin siya sa gitna ng karamihan. Baka may madamay sa gagawin niya. Hindi mo magagawa ang plano mo, Miss Bouncer. Kung ibibigay mo sa akin ang kailangan ko, pakakawalan na kita. Pero kung hindi, pipilitin ka namin sa masarap na paraan. Bulong nito kasabay ng paglanghap sa buhok niya. Kahit ibitin mo kapag iwarek, hindi mo makikita ang memory card. Wala sa akin ang hinahanap mo. Pilit pa rin niyang tinatanggi na wala sa kanya ang memory card. Wala siyang ideya sa laman niyon, pero hinala niya, isang malaking sikreto ang naroon kaya nagpupumilit itong kunin ng memory card. Tingnan natin kung yan pa rin ang sasabihin mo mamaya. Tamang-tama ang lugar na pupuntahan natin sa gagawin namin sa'yo. Nakangisi nitong sabi. Nagtaka si Sabrina nang pumasok sila sa isang motel. Anong room number nyo? Tanong ng lalaki sa kung sino man nakausap nito sa kabilang linya. Bakit ang taas ng numero nyo? Okay, sige na. Bakit na kami? Hindi ni ito dumaan sa reception area. Dumiretso na ito sa elevator. Nagulat si Sabrina nang makita ang pamilyar na bulto pagbukas ng elevator. Halatang nagulat din ito nang makita siya. Mukhang sa motel ito nagpalipas ng gabi dahil suot pa rin ito ang hood na suot kagabi. Kahit may face mask ito ngayon, alam niyang si Magnus to. Hindi ko ba lalabas? Tanong kay Magnus ng lalaking may hawak sa kanya. Sumakay na kayo. May naiwan ako sa kwarto. Babalikan ko lang. Sagot ni Magnus. Sumakay naman ang lalaki habang nakaakbay pa rin kay Sabrina. Tahimik siyang sumunod dito. Pinindot ng lalaki ang number 28. Napapansin niya ang pasimpleng sulyap ni Magnus sa kanya gamit ang refleksyon sa harap nila. Bakit hindi mo pinindot ang floor na pupuntahan mo? Maangas na tanong ng lalaki kay Magnus. Lumapit sa harap si Magnus. Nakalimutan ko. Sagot nito sabay pindot ng numerong 29. Nang pabalik na si Magnus sa likuran, palihim na hinawakan ni Sabrina ang kamay nito nang hindi nahahalata ng kasama niyang lalaki. Nagbibigay siya rito ng hudyat na nasa panganib siya, pero nainis siya nang hindi nito makuha ang gusto niyang iparating. Sa halip, napansin niya ang kislap sa mga mata nito. Ginawa pa nitong intertwined ang kanilang mga kamay at bahagyang sumipol. Buisit naman yakis na Magnus talaga. Inis niyang sabi sa isip. Inalis niya ang hawak nito sa kamay niya. Pinorma niyang baril ang daliri at itinutok sa tagiliran nito. Bahagyang namilog ang mga mata ni Magnus. Akala niya nakuha na nito ang sinasabi niya,
pero nagulat siya nang magsalita ito. I want to be your first, not him. Masisiyahan ka kung akong mauuna. Nalaki ang mga mata ni Sabrina sa sinabi ni Magnus. Sa inis niya, hinampas niya si Magnus. I'm not talking about sex, maniac ka. Sigaw niya rito. Bahagya siyang lumayo sa lalaking may hawak sa kanya. Pero itinutok nito ang baril sa kanila ni Magnus. Magkasabay pa silang nagtaas ng kamay. Hindi ka makakatakas, Miss Bouncer. Lumapit ka rito. Sambit ng lalaki sa kanya. Dahan-dahang humakbang si Sabrina. Nangahablutin siya nito, hinawakan niya ang braso nitong may baril. Kumilis din si Magnus at malakas na sinuntok ang lalaki. Nawala ang pwersa nito sa hawak na baril, kaya naagaw niya yon. Inihampas niya sa mukha nito ang dulo ng baril. Walang malay itong bumagsak. Lumabas na tayo. May mga kasama siya sa building na to. Sambit ni Sabrina kay Magnus. Tiningnan muna niya ang bala ng baril bago isuksok sa tagiliran niya. Mabuti na yon para kahit papaano ay may protection sila. Akala ko talaga mauunahan ako ng lalaking yun sa'yo. Mabuti nilang malang iniisip ko. Sambit ni Magnus paglabas nila sa elevator. Yan pa talaga ang iniisip mo? Nasa panganib na tayo, kamanyakan pa rin ang naman ang isip mo. Inis niyang sabi. Pinapagaan ko lang ang sitwasyon natin. Hindi dyan ang daan. Kung may kasamang lalaki yon, masusundan tayo riyan. Dito tayo dumaan. Hinawakan nito ang braso niya at hinila siya sa fire exit. Bitiwan mo ako. Kaya kong maglakad nung walang umaalalay sa akin. Binawi niya ang braso rito. Pero bigla siya nitong hinila at niyakap ng mahigpit. Sumiksik ito sa maliit na espasyo kasama siya. Sa sobrang sikip, halos hindi na siya makahinga. Nakatakas daw si Sabrina Kim, sabi ni Louie. May kasama tong lalaki na nakasuot ng itim na hoodie jacket at face mask. Hindi pa nakakalayo ang mga yon. Sambit ng isang babae na dumaan sa pwesto nila. Nagmamadali ang mga ito paakyat. Sino raw yung lalaki? Tanong ng isa pang babae. Hindi na mukhaan ni Louie. Alamin mo kung sino yon. Isama siya sa paghuli kay Sabrina Kim. Roger that. Mukhang nasa panganib ang buhay nating dalawa. Sambit ni Magnus nang makalayo ang dalawang nag-uusap. Umalis na tayo rito. Sandali, huwag mong ipitin. Nagagalit. Pigil nito sa tangkanyang pagkilos. Umirap si Sabrina. Pareho tayong naiipit dito, kaya huwag kang magreklamo. Muli siyang kumilos. Oh God, Sabrina. Napangiwi si Sabrina nang marinig ang tila dumadaing nitong boses. Pero natigilan siya nang maramdaman ang bagay na tumutusok sa kanyang hita. Ngayon, nakuha na niya kung ano ang sinasabi nitong naiipit at nagagalit. Puisit ka. Ang bastos mo talaga. Singhal niya sa lalaki. Pinilit niyang makalabas kaya paulit-ulit na dumadampi sa hita niya ang pagkalalaki nito. Pakiusap. Huwag mo akong pahirapan kung hindi mo ako pagbibigyan, baby Sabrina. Nakikiusap nitong sabi gamit ang namamaos na boses. Puisit ka? Kumilos ka na at baka bumalik ka naghahanap sa atin. Ang bilis nating nakapasok dito pero ang hirap naman lumabas. Reklamo niya. Ganun talaga. Masarap kasi kapag papasok pa lang at... Ano? Wala. Halika na. Lumabas na tayo. Masyado na akong nahihirapan sa posisyon nating dalawa. Mas hinapit siya ni Magnus palapit. Aray! Dahan-dahan naman, Magnus! Sigaw niya rito. Ang sikip kasi, sagot nito. Alam mo palang masikip, sinagad mo naman ang pagpasok. Muli niyang sabi. Nakangiwi na siya dahil sumasayad ng kanyang likod sa semento. Isang dikim ang nagpatigil sa kanilang dalawa. Sabay silang tumingin sa bungad ng maliit na espasyong pinasukan nila. Nakangiti sa kanila ang isang lalaki na may dalang mop at maliit na timba. Ma'am, sir, hindi po kayo mag-e-enjoy dyan. Marami po tayong bakanting kwarto sa loob. Mas maganda pong gawin yun sa ibabaw ng kama o kaya po sa banyo o sa sala. Pwede rin po sa kusina kung komportable kayo ron. Huwag lang po rito. Maliban sa mahirap gumalaw, pwede pa kayong maistorbo. Namula sa galit ang mukha ni Sabrina. Hindi lang siya nahiya, kundi kinilabutan pa siya sa sinabi ng lalaki. Sira ulo, hindi kami nagsisex. Bulyo niya rito,
at sinamaan ng tingin ang pangising-ising janitor. Si Magnus naman ay aliw na aliw pa sa nangyayari at kumindat pa kay Sabrina na tila nangaakit. Chapter 7. Dinala ni Magnus si Sabrina sa dating bahay ng kanyang pamilya. Tanging caretaker ang nagbabantay roon. Pumupunta lang ang katiwala roon tuwing Sabado at Linggo upang maglinis. Kaninong bahay to? Tanong ni Sabrina sa binata. Our family's old house. Malayo na tayo sa syudad kaya hindi na tayo masusundan dito ng mga naghahanap sa atin. Pumunta si Magnus sa kusina at binuksan ang mga kitchen cabinet. Naghanap siya ng pwede nilang kainin. 2 PM na at hindi pa sila kumakain ng tanghalian. Maswerte naman na may nakita siyang canned goods. Tingnan muna niya ang expiration date bago buksan ang mga dilata. Walang stock na pagkain doon, maliban na lang kung sinabihan nila ang caretaker na mamili. Dahil biglaan ang dating nila, wala silang pagkain maliban sa canned goods na yon. Kumain muna tayo. Mamaya pa darating ang mga food supply na pinabili ko. Pagtsagaan muna natin to. Sambit niya bago ibigay ang isang canned goods at kutsara kay Sabrina. Tinanggap naman ito ni Sabrina at nagsimulang kumain. Sabrina, yung lalaking kasama mo kanina, isa siya sa biglang dumating sa Lively Bar, di ba? I remember him. Tanong niya sa kalagitnaan ng kanilang pagkain. Oo, tama ka. Anong kailangan niya sa'yo? I don't know. Sagot nito. Alam mo ba kung anong nangyari sa Lively Bar? Kunot noo itong tumingin kay Magnus. Anong nangyari sa bar? Nasunog kagabi ang bar at isang bangkay ang nakita ron. Wala pang makita ang mga pulis sa pagkakakilanlan ng bangkay. Umiwas ng tingin sa kanya si Sabrina. Binaba nito sa table ang kinakain. Uminom ng tubig at muling tumingin sa kanya. May computer or laptop ka ba dito? Meron, sa kwarto ko. Halika, sasamahan kita. Ibaba mo rito. Natawa naman si Magnus. Alam niya kung bakit nagdadalawang isip ang dalaga na sumama sa kwarto niya. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin sa'yo ron. Kung meron man, kanino ka pa ginawa nang pumasok tayo rito? Isa pa, computer yun at hindi laptop. Matatagalan pa kung isa-isa kong ibababa yun dito. Saglit itong nag-isip bago tumayo. Naalala mo yung sinabi ni Manong kanina? Mas masarap yun gawin sa kama. Muli niyang sabi sa dalaga. Magnus, namumula ang mukha nitong saway sa kanya. Malakas naman siyang tumawa nang magkulay kamatis ang pisngi ni Sabrina. Napakakit talaga nitong magalit. Biro lang, tara na. Nagpatiuna siyang maglakad. Sumunod naman ito, pero tumigil siya at biglang humarap dito. Muntik na itong sumabusob sa dibdib niya, pero mabilis itong nakaatras. What? Tanong nito. Kung magbabago ang isip mo, handa akong... Hindi, biro lang talaga. Mabilis niyang bawi sa sinasabi nang iangat ni Sabrina ang nakakuyom na kamao. Mataray ka na nga, brutal ka pa. Paano nang bandila naming mga lalaki kung under mo ako? Masisira ang reputasyon ko niyan eh. Bulong niya ng talikuran ito at muling naglakad patungo sa kwarto niya. May sinasabi ka ba? Tanong nito kay Magnus. Sabi ko, narito na tayo. Pasok na. Nakangiti niyang sabi, pero inirapan lang siya ng dalaga. Ang taray talaga. Muli niyang bulong. Pagkatapos buhayin ni Magnus ang computer, umupo sa harap noon si Sabrina habang humiga naman sa kama si Magnus. Binuksan na lang niya ang bintana para pumasok ang hangin sa loob. Seryoso namang nakatutok sa monitor si Sabrina. Anong tinitingnan mo riyan? Tanong niya, pero nanatili itong nakafocus sa ginagawa. Naalala naman niya ang una nilang pagkikita. Kinabahan talaga siya noong makita kung paano pabagsakin ni Sabrina ang mga kalalakihan sa bar. Sa mga action movies lang siya nakakapanood ng ganoon at mga lalaki pa ang gumagawa. Pero nang makita niya si Sabrina na ganoon, yun ang unang beses na tumiklop siya sa isang babae. Sinong hinahanap mo noon, Sabrina? Out of the blue niyang tanong. What do you mean? Balik tanong nito habang nasa monitor pa rin ang mga mata. 2 years ago, nakita na tayo sa bar. Meron kang binugbog na mga lalaki. Tapos lumapit ka sa akin.
Akala mo ako yung hinahanap mo. Pero sabi mo, kamukha ko lang pala. Natatandaan mo ba? No. Maikli nitong sagot. Umayos ng higa sa kama si Magnus at inunan ang dalawa niyang braso. Nakatingin lang siya sa kisame ng kanyang kwarto. 2 years is too long for you to recognize me. But I remember you upon seeing the same situation happen during that day. I remember the situation, but I don't remember you, Magnus. Sabi nito sa kanya. Nauunawaan niya na hindi siya nito nakilala noon. Hindi nga siya nito nakilala ngayon sa kabila ng kasikatan niya. Noon pa kaya? Pumapangalawa lang siya sa kasikatan noon ni Vander. Pero sa nakalipas na 2 taon, mas lalo naman siyang sumikat. May hinahanap ka bang tao noon? Muli niyang tanong at bahagyang bumaling dito. May isang lalaki ang nagwala noon sa bar kung saan ako nagtatrabaho dati. Hindi siya nagbayad ng mga nasirang gamit. Mataman naming pinagmamasdan ng mga customers, baka isa siya ron. Marahil yun ang nangyari ayon sa natatandaan mo. Tumangot-tango naman si Magnus at muling ibinalik ang tingin sa kisame. Bakit pagiging bouncer ang napili mong trabaho? Muli niyang tanong. Gusto niyang alamin ang tungkol sa pagkatao ni Sabrina. Noong una niya itong nakita, na-challenge siya rito at iniisip na paraan lang nito ang pagtadaboy sa kanya para mas lalo niyang mapansin. Nasanay siyang hinahabol ng mga babae, pero ngayon may isa na namang babae ang nakakuha sa atensyon niya. Hindi lang isang babae, kundi isang bouncer pa. Hindi halata sa katawan nito ang pagiging bouncer. Wala itong malalaking muscles tulad ng karaniwang bouncer. Simple lang ito pero may kakaibang lakas. Lumalakas din ang abel nito sa tubing nagsusungit sa kanya. My father's a bouncer before. Labis kong hinahangaan si Papa kaya pinasok ko rin ang trabaho niya noon. Siya rin ang nagturo sa akin kung paano lumaban. Sabi niya, kailangan ko raw matuto kung paano ipagtanggol ang sarili ko. Hindi raw habang buhay na nasa tabi ko siya. Pinagmasdan ni Magnus si Sabrina. Ito ang unang beses na hindi ito nainis sa tanong niya. May tipid itong ngiti sa labi, pero napakalungkot ng mga mata. Where is your father? Tanong niya rito. Malungkot itong umiti. Patay na si Papa. Pinatay siya. Isang taon na nakakalipas pero hindi pa rin nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. I'm sorry about that. Paumanhin niya. Nakonsensya siya na ungkatin ang bagay na nagbibigay kalungkutan dito. Dapat hindi na niya yung tinanong para hindi niya nakita ang butil ng luhang pumatak sa pisngin nito. Tumayo si Magnus at lumapit kay Sabrina. Marahan niya itong niyakap mula sa likuran nang marinig ang hikbi nito. Sinandal naman ito ang ulo sa braso niya. Akala niya itataboy na naman siya nito tulad ng palagi nitong ginagawa. Marahil ngayon, kailangan ito ng isang tao na masasandalan sa gitna ng kalungkutan. Hindi ko pa rin matanggap ang nangyari kay Papa. Ang aga niyang kinuha sa amin ni Mommy. Tapos si Mommy nagpakasalagad sa kaibigan ni Papa. Iniisip ko tuloy niloloko nila si Papa nung nabubuhay pa ito. Napakabait ni Papa para gawin nila yun. Sumbong nito sa kanya. Tahimik lang na nakikinig si Magnus. Hindi niya alam ang dapat niyang sabihin para gumaan ang pakiramdam ni Sabrina. Sana makatulong ang presensya niya dahil hindi siya magaling sa mga word of wisdom para sa mga taong may malungkot na pinagdadaanan. Si Mommy na lang ang meron ako. Pero umalis siya sa bahay ng ikasal sila ni Uncle Jack. Kahit gusto ko siyang makasama, hindi pwede. Kailangan ko muna magpaalam kay Uncle Jack para hayaan niya ako makasama ang sarili kong ina. Bakit sila ganun? Bakit pinagdadamot nila sa akin si Mommy? Kalabisan ba ang hinihiling ko? Isa lang ang napagtanto ngayon ni Magnus tungkol kay Sabrina. Tinatago nito sa likod ng malakas na pagkatao ang pangungulila sa mga magulang. Mahina ito pagdating sa pamilya. Umalis siya sa pagkakayakap dito. Inikot niya ang inuupuan nito at hinarap sa kanya. Bahagya siyang lumuhod sa harap dito para magpantay ang mga mukha nila. Umiwas ito ng tingin at pinahid ang luha sa pisngi. Marahan naman niyang hinawakan ang mukha nito at hinarap sa kanya. Sabrina, maloko akong tao pero mabuti akong kaibigan. Kung kailangan mo ng kaibigan, narito lang ako. Pwede mong sabihin sa akin ang bigat na nararamdaman mo. Hindi ako marunong magbigay ng payo pero handa akong makinig. Pwede ka rin umiyak sa balikat at dibdib ko. Kahit gawin mo pa muna sa damit ko, okay lang. Basta maging ayos ka lang.
Seryoso niyang sabi. Tumitig ito sa kanya. Nagulat siya nang bigla itong tumawa. Napatitig siya rito at hindi makapaniwala na nakikita niya itong tumawa ngayon. Salamat. Ha? Para siyang nabingi sa sinabi nito. Salamat dahil napatawa mo ako. Nakakatawa ka pala kapag seryoso, Magnus. Nakangiti nitong sabi. Kumurap si Magnus. Iniisip niyang namamalikmata lang siya. Pero totoong nakikita niya. Nakangiti sa kanya ngayon si Sabrina at hindi niya inaasahan ang pagtugon ng tibok ng puso niya. Shit, hindi magandang senyales to. Mahina niyang sabi. Anong senyales? Kunot noong tanong ni Sabrina sa kanya. Umiwas siya ng tingin at bahagyang umiti. Wala yun, ituloy mo na ang ginagawa mo. Pinihit niya ang upuan nito pabalik sa harap ng computer. Nanatili siyang nakatayo sa likuran nito. Palihim siyang huminga ng malalim habang hinahaplos ang tapat ng kanyang puso. Hindi niya napaghandaan ang epekto ng ngiti ni Sabrina sa kanya. Magnus, look at this. Dumukwang si Magnus para makita ang itinuturo nito sa monitor. Pero mabilis din siyang lumayo nang makitang sobrang lapit ng kanilang pisngi. Nawala sa isip niya ang pagkailang nang makita ang pinapanood ni Sabrina. What's that? Tanong niya. Drug factory. Paggawaan to ng drug sa bansa. Ito, tingnan mo. Mga transaction nila to. Turo nito sa iba pang video. Paano ka nagkaroon ng ganyang video? Nagtataka niyang tanong. Kagabi, napadaan ako sa lively bar. Nakita ko rin si Aquilo, yung isa sa limang tao na biglang dumating sa bar noong naroon kayo. Binigay niya sa akin ng memory card na to para dalhin sa NBI. Sabi niya na exposed daw ang cover niya. Kwento nito habang isa-isang tinitingnan ang mga video sa memory card. Sabrina, delikadong ginawa mo. Bakit tinanggap mo ang memory card na yan? Dahil dyan nangangadib ang buhay mo ngayon. Ibalik mo na yan sa taong nagbigay sa'yo. Bumaling ito sa kanya. Umayos naman siya ng tayo nang tumayo ito. Hinawakan ito ang ulo at halatang problemado sa mga nangyari. Kahit gustuhin kong ibalik kay Aquilo ang memory card, hindi pwede. May hinala akong siya ang bangkay na nakita sa lively bar. Kilala na rin ako ng mga kasama niya. Ang kailangan kong gawin, ibigay sa NBI ang memory card tulad ng utos niya. Sa ganoong paraan, baka mailigtas ko pa ang buhay ko. Magsasalita ulit sana si Magnus nang marinig ang pamilyar na boses sa kasalukuyang video sa monitor. Hindi mo maiilabas ang nalalaman mo, Jihoon. Ililibing ko yan sa hukay kasama mo. Sambit ng lalaki sa video. Nagtaka si Magnus kung bakit naroon ang ama ni Jude kaharap ang isang dugo ang lalaki. Sisingilin ka rin sa mga kasalanan mo. Napakislot si Magnus nang barilin nito ang dugo ang lalaki. Walang buhay yung bumagsak sa sahig. Napansin naman niya ang paninigas ng katawan ni Sabrina habang nakatingin sa nangyaring krimen. Sabrina, hey, are you okay? Bahagya niyang tinapik ang pisngi nito, pero nakatoon lang ito sa monitor. Nataranta siya nang sunod-sunod na pumatak ang mga luha nito. Si Uncle Jack, siya ang pumatay sa papa ko. Siya ang suspect na hinahanap ko, Magnus. Chapter 8. Pinagmasdan ni Magnus si Sabrina habang nakahiga ang dalaga sa kama. Nakatulog na ito sa sobrang pag-iyak. Nahirapan siyang pigilan ang pagwawala nito kanina hanggang manghina ito at bumagsak sa sahig. Maraming gamit ang nasira. Nabasag ang bintana nang ihagis nito ang monitor ng computer roon. Lumapit siya rito at pinahid ang tumulong luha sa pisngi nito. Kahit sa pagtulog, nagdadalamhati pa rin ito. Masakit para sa kanya na makita ito sa ganitong kalagayan. Hindi siya sanay na makita itong umiiyak. Seryoso ako sa sinabi ko kanina, Sabrina. You can lean on me kapag hindi mo na kaya. I'm always here to support you. I promise. Bulong niya rito. Nalihis ang kanyang atensyon nang marinig ang tunog ng cellphone nito. Marahan niyang kinuha yun sa bulsa nito. Pinindot ni Magnus ang accept button nang makitang mommy ang nakaregister na number sa screen. Umiiyak na babae ang narinig niya sa kabilang linya. I'm sorry, anak. Ayokong gamitin niya rin ako para mapahamak ka. Hindi ko nahahayaang maulit ang ginawa nila noon sa iyong ama. Patawad. Mahal na mahal kita. Ma'am, this is Magnus. Kaibigan po ako ni Sabrina.
Ayos ka lang po ba? Tanong niya rito sa kabilang linya. Kinabahan siya sa sinabi nito at walang humpay nitong pag-iyak. Magnus, huwag mong pababayaan ang aking anak. Wala na siyang matatakbuhan ngayon. Hindi ko na siya kayang protektahan. Hindi ko na kaya. Umiiyak nitong sabi. Ma'am, please hold on. Ano pong ibig mong sabihin? Baka pa makatulong ako. Sa bahay namin ni Sabrina, may malaking painting doon ng garden na puno ng mga bulaklak. Sa loob ng frame ay nakaipit na sulat. Isinulat ko rin lahat ng nalalaman naming mag-asawa tungkol sa illegal na gawain ni Jap. Pakiusap, kunin mo yun. Sige po, pupuntahan ko po. Maraming salamat. Pakisabi kay Sabrina, mahal na mahal ko siya. Malungkot nitong sabi bago patayin ang tawag. Napahilamo sa sariling mukha si Magnus. May kutob siyang hindi maganda ang kalagayan ng ina ni Sabrina ngayon. Binaba niya sa bedside table ang phone ni Sabrina. Kinuha niya ang sariling phone at tinawagan si Jude. Tol, gabi na ah. Napatawag ka. Kung magyayaya ka ng inuman, pass muna ako ngayon. Masama ang pakiramdam ni Mrs. eh. Bungad nito sa kanya sa kabilang linya. Tol, pwede mo bang kontakin ang daddy mo? Si dad? Bakit naman? Magagalit yun kapag tinawagan ko sa ganitong oras. Ayaw na nang istorbo sa kanyang pamamahinga. Kilala mo naman kung paano magalit si dad. Hindi lingid sa kaalaman ni Magnus ang tinutukoy ni Jude. Nasaksihan na niya kung paano magalit si Jap noong nasa college pa lang sila. Na-detention sila ni Jude at Ken dahil sa pakikipag-away. Pinarosahan nito si Jude sa pamamagitan ng isang laban. Hindi nito pinatigil ang mga tauhan hanggat nakatayo si Jude. Na-ospital ito noon at muntik ng malumpo. Kaya nadala si Jude at hindi na nagbigay ng problema sa ama. Alam mo ba ang address ni Sabrina? Muli niyang tanong. Kukunin na lang niya ang sinasabing sulat ng ina nito. Anong gagawin mo sa bahay niya? Gusto ko siyang bisitahin. Matagal ko na siyang hindi nakikita eh. Miss ko na ang baby ko na yun. Dahilan niya sa kaibigan. Ayaw niyang mag-isip ito ng ibang bagay kapag sinabi niyang kasama niya si Sabrina. Hindi siya nito titigilan hanggat hindi niya sinasabi ang totoo. Baka mapilitan siyang ihayag ang nakita sa memory card. Isa pa ay baka hindi rin ito maniwala sa masamang ginawa ng sariling ama. Bibisita? Gusto mo siyang makita? May sakit ka ba, tol? Nakakapanibago ka. Hindi naman masama manligaw, di ba? Binata ako at dalaga siya. Nagtaka si Magnus nang marinig ang pag-ubo nito sa kabilang linya. Anong nangyari sa'yo, Jude? Muli niyang tanong sa kaibigan. Nasamid lang ako sa sinabi mo, Magnus. Wala sa pagkatao mong salitang ligaw. Kailan mo pa naisip yun, ha? Mukhang may sakit ka talaga. O sige, isesend ko na lang sa'yo ang address. Mag-ingat ka na lang pagpunta ron. Baka hindi ka niya pagbuksan ng pinto. Sige, tol. Salamat. Hintayin ko, ha? Nang matapos ang pag-uusap nila ni Jude, tinawagan naman niya si Ken. Tol naman, matutulog na ako. Ano mang kailangan mo, tumawag ka pa. Reklamo nito pagsagot sa tawag ni Magnus. Mahilig ka sa adventure, di ba, Ken? Samahan mo ko. Sa ganitong oras, ano namang naisipan mo't nagyaya ka? May sakit ka ba? Basta pumunta ka sa ibibigay kong address. Mag-a-adventure tayo. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Ken. Mabilis niyang pinutol ang tawag. Marami pa yung reklamo. Pero sa huli, sa summary naman. Nang matanggap ni Magnus ang address mula kay Jude, sinend niya rin yun kay Ken. Inayos niya muna ang kumot ni Sabrina bago lumabas sa kwarto. Ibinili niya ito kay Aling Jeline, ang caretaker ng kanilang bahay. Magkasabay lang silang dumating ni Ken sa lokasyon. Hindi mo naman pinaliwanag ang gagawin natin, Magnus. Ano bang meron dito? At saka kanino bang bahay yan? Sumasidan ka na rin ba bilang akit bahay? Basta, halika na. Sambit niya at walang kahit isang sinagot sa napakarami nitong tanong. Sandali, Magnus. May tao. Magkasabay silang nagkubli sa kanilang sasakyan. Pinagmasdan nila ang mga tao sa paligid ng bahay ni Sabrina. Nagkalat ang mga yun sa harap pero tatlong lalaki ang sumira sa pintuan. Bakit nila sinira ang pinto? Anong gagawin nila sa loob? Nagtatakang tanong ni Ken. May kukunin sila sa loob. Kailangan natin silang maunahan, Ken. Nababaliw ka na ba, Magnus? Malapit na akong ikasal.
Paano kapag napahamak ako dyan? Kawawa naman si Christine. Kung gusto mong pumasok, ikaw na lang. Mariinitong tanggi. Huminga ng malalim si Magnus. Kung hindi niya mapipilit si Ken, papasok siyang mag-isa sa bahay na yon. Sige, ako na lang. Pinigilan naman siya ni Ken na aalis na siya sa kanilang pinagtataguan. Baliw ka na nga. Papasok ka mag-isa sa bahay na yan? Nakita mo naman kung gaano karaming nakapalibot, tapos armado pa. Ipapahamak mo ang sarili mo. Sermon ito sa kanya. Kapag naunahan tayo ng mga yan sa bagay na kukunin ko, maraming mapapahamak. Kailangan ko pumasok doon sa kahit anong paraan. Tol, magtapat ka nga sa akin. Kanino bang bahay yan? Bakit kailangan mong itaya ang buhay mo para makapasok dyan? Ken, kay sabihin ang bahay na yan. Nakausap ko ang kanyang ina kanina. Nakiusap siya na kunin kong isang bagay na mahalaga sa loob ng bahay nila. Nakasalalay rin ang kaligtasan namin ni Sabrina. Hindi ko pa rin maintindihan. Ipaliwanag mo sa akin mamaya kapag nakalabas ka riyan ng buhay. Lilituhin ko lang sila. Ngumiti si Magnus sa pagpayag ni Ken sa gagawin niya. Salamat, Ken. Maaasahan ka talaga. Mag-iingat ka. May mga baril ang mga yan. Paalala niya dito. Pipilitin kong maging ligtas. Hindi ko hahayaan na maiwan si Christine. Ilang taon bago niya ako sinugot kaya hindi ako papayag na mamatay agad. Determinado nitong sabi. Muling sumakay sa kotse si Ken. Pinatakbo nito iyon patungo sa mga lalaking nakatayo sa harap ng bahay ni Sabrina. Hoy mga pangit! Nasa akin ang hinahandap nyo! Sigaw ni Ken sa mga armadong lalaki. Pinaharurot nito ang sasakyan nang magsimulang sumakay ng mga lalaki sa sariling sasakyan. Maging ang tatlong pumasok sa loob ng bahay ay lumabas din. Sinamantala yun ni Magnus at pumasok siya sa loob ng bahay. Gamit ang ilaw ng kanyang cellphone ay tinuntun niya ang pakiroon. Hindi naman siya nahirapang hanapin ang painting. Nakasabit yun sa salas ng bahay. Hinila niya ang sofa palapit sa dingding. Pumatong siya roon para kunin ang painting. Shit, paano babuksan to? Problemado niyang sabi. Namumuo na ang pawis niya sa noong ngunit hindi pa rin niya mabuksan ang likod ng painting. Nataranta si Magnus nang marinig ang tumigil na sasakyan sa harap ng bahay. Hindi na siya nagdalawang isip na sirain ang painting. Nang makita ang hinahanap, mabilis niya yung kinuha at tumakbo sa likod ng bahay. Doon siya dumaan para lumabas. Buisit! Naunahan tayo! Hanapin niyo! Hindi pa yung nakakalayo! Sigaw ng lalaking pumasok sa bahay. Lihim na nagpasalamat si Magnus na walang nakaharang sa kanyang daan. Matiwasay siyang nakabalik sa sasakyan. Ngunit nang paalis na siya, sunod-sunod na putok ng baril ang dumapo sa kotse niya. Shit! Natamaan ang gulong ko! Reklamo niya nang gumewang ang sasakyan. Tinigil niya yun sa gilid ng daan. Gumapang siya mula sa driver's seat hanggang shotgun seat para lumabas. Hindi pa rin siya tinitigilan ng mga humahabol sa kanya. Magnus! Sumilip siya sa taong sumigaw. Nakita niya ang sasakyan ni Ken palapit sa kanya. Sakay! Nagmamadali nitong sabi. Muli nitong pinaharurot ang sasakyan pagsakay niya. Muntik na tayo rin ah. Nakuha mo bang dapat mong kunin sa loob? Tanong nito nang matakasan nila ang mga humahabol sa kanila. Oo, eto. Pinakita niya ang hawak na papel. Peste naman, tol. Binuwis natin ang buhay natin para lang sa papel? Akala ko pa naman ginto ang kukunin natin sa loob. Mahalaga ang laman nito, Ken. Huwag ka nang magreklamo. Ihatid mo na lang ako sa lumang bahay namin. Umiling na lang ito at nanahimik. Sumundan naman siya sa upuan at pumikit. Munting na talaga siya kanina. Kung hindi magaling magmaneho si Ken, baka wala na sila ngayon. Pagdating sa bahay, kaagad na umakyat si Magnus sa kwarto kung nasaan si Sabrina. Gusto niyang ibigay rito ang nakuhang papel sa bahay nito. Nararapat lang na ito ang unang bumasa sa sulat ng ina. Nagtaka si Magnus nang wala roon si Sabrina. Bumaba siya at hinandap ang caretaker. Aling Jeline! Tawag niya rito. Pero hindi ito sumasagot. Malamang iumuwi na. Sinubukan niya itong kontakin sa cellphone. Nagpasalamat siya nang sumagot ito. Sir? Inaantok nitong sabi. Aling Jeline, where's Sabrina? Nagpahatid po siya pa uwi kanina nang magising siya. Ayaw ko po sanang payagan, pero nagpumalit po siya dahil sa nakitang balita sa telebisyon. Ang sabi niya, tatawagan ka raw niya. God!
Ang babaeng yun, may pagkapasaway talaga. Sige, Aling Jeline, salamat. Pinatay niya ang tawag at pinuntahan si Ken sa salas. Tol, you need to see this. Sambit nito habang pinapakita ang screen ng phone nito. Kunot noon niya yung kinuha. What the hell? Bulalas niya nang makita ang naroon. It was a news 3 hours ago about the death of Amor Santos. Eksaktong alis niya yun sa bahay para sundin ang hiling nito na kunin ang sulat sa bahay ng mga ito. Ayon sa news ay natagpuan daw itong patay sa loob ng kwarto habang bumubula ang bibig dahil sa sobrang pag-inom ng sleeping pills. Alam na niya ngayon kung saan maaaring pumunta si Sabrina. Tol, bring me to Tito Chop's mansion. Sabrina is there. She's in danger. Hindi na nagreklamo si Ken. Kaagad silang gumayak upang mabalaan si Sabrina o di kaya ay maialis sa lugar ni Chop. Chapter 9. Puot. Galit. Yun ang nararamdaman ni Sabrina pagkatapos malaman kung sino ang pumatay sa kanyang ama. Mas nanagdagan yon ang tawagan niya ang ina, pero si Chop ang sumagot sa tawag niya. Biglang nag-flashback sa isip niya ang pangyayari kanina. Paulit-ulit yung sumasagi sa isip niya. Nagising si Sabrina na mahapdi ang mga mata. Tahimik ang silid ngunit napansin niya ang basag na bintana. Nang maalala ang nangyari, kaagad niyang tinawagan ng kanyang ina. Nagpasalamat siya nang mabilis nitong sinagot ang tawag niya. Mami, Sabrina, putol ni Jap sa kanyang sasabihin. Umusbong ang galit ni Sabrina nang marinig ang boses nito. Pumapasok sa isip niya ang walang awa nitong pagpatay sa kanyang ama. Namuo ang luha niya, pero pinigilan niyang pumatak yun. Ayaw niyang pumiyok ang kanyang boses habang kausap ito. Uncle Jap, nasan si Mami? Pigil ang galit niyang tanong. Nagtagis ang mga ngipin ni Sabrina nang tumawa ito sa kabilang linya. Mahigpit niyang kinuyom ang mga kamay. Maging ang hawak niya sa phone ay humigpit rin. Sabrina, anak. Huwag mo akong tawaging anak. Demonyo ka. Hindi kita ama. Sigaw niya, pero malakas lang itong tumawa. Enough with this shit. Nasaan ang memory card? Seryoso nitong tanong. Ibinigay ko na sa mga pulis. Magbabayad ka sa ginawa mo kay Papa. Galit niyang sabi. Muling tumawa si Jap. Mas lalong nagalit si Sabrina sa malakas nitong tawa. Sabrina, Sabrina, Sabrina. Nagmana ka talaga sa iyong ama. Pareho kayong komedyante na labis na nagpapasaya sa akin. Kung binigay mo sa pulisya ang memory card, malamang hindi kita pinapahanap ngayon. Alam kong hawak mo pa rin yun. Pumunta ka rito sa bahay at dalhin mo ang memory card. Kapag hindi mo ginawa, papatayin ko ang iyong ina. Kinabahan si Sabrina sa banta ni Jap. Nanghindig ang kanyang katawan. Kaba at takot ang nararamdaman niya sa maaaring mangyari sa mami niya. Sige, dadalhin ko sa iyo ang kailangan mo. Huwag mo lang sasaktan si mami. Kinakabahan niyang sabi. Good. Maghihintay ako. Alalahanin mo. Mainipin ako at mabilis magalit. Sambit nitong may tono ng babala. Saka pinatay ang tawag. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, hinanap niya ang memory card. Malinis na ang table kung saan nakalagay ang computer na ginamit niya. Binuksan niya ang mga drawers sa kwarto, pero wala rin doon ang hinahanap niya. Si Magnus, bakit tinago niya ang memory card? Nagmamadali siyang lumabas sa kwarto. Nakita naman niya ang may edad na babae sa baba. Nanonood ito ng TV sa salas. Tumayo ito nang makita siya. Mabuti gising ka na. Nagugutom ka ba? May niluto ako sa kusina, ipaghahayin kita. Nakangiti nitong sabi. Si Magnus po, imbes ay tanong niya sa ginang. May pinuntahan lang siya. Babalik din yun mamaya. Halika, kumain ka muna habang hinihintay si Sir Magnus. Nakangiti nitong sabi. Pwede po bang humingi ng number ni Mag... Natigilan si Sabina sa pagsasalita nang mag-appear sa telebisyon ang breaking news. Nanginig ang kanyang katawan sa nakita. Tila gripong umagos ang kanyang mga luha. Parang pinupunit ang kanyang dibdib habang nakatitig sa larawang nakapaskil sa telebisyon. Hindi niya matanggap ang sinasabi ng reporter. It was her mother. The only family she has is dead. Mommy! Sigaw niya. Nanghina siya at napaupo sa sahig. Panginoon ko, ma'am, anong nangyayari sa'yo? Natarantang sabi ng ginang.
Inalalayan siya nito pero dahil sa katandaan, napaupo rin ito sa sahig. Manang, kailangan kong putahan ng mami ko. Sige, pero tatawagan ko muna si Sir Magnus. No, ako na lang ang tatawag sa kanya. Kailangan ko na pong umalis. Gusto ko makita ang mami ko. Bigil niya sa matanda habang umiiyak. Pero ma'am, ibinilin ka sa akin ni Sir Mag... Please, manang. Gusto ko pong makita ang mami ko. Dalhin mo ako sa kanya. Pagmamakaawa niya rito. Sige, tatawagan ko lang ang asawa ko. Ipapahatid kita sa inyo. Naluha siya sa isiping patay na ang mami niya. Nag-aapoy ang puso niya sa galit kapag iniisip ang mga pinagsasasabi ni Jap sa kanya. Nang makarating sa lugar ni Jap ay nahinto ang utak niya sa pag-iisip. Pinatigil ni Sabrina ang sasakyan sa gitnang subdivision. Hindi yun maaaring pumasok nang walang pahintulot ng taong pupuntahan sa loob. Nagawa pa niyang magpasalamat sa driver bago bumaba sa sasakyan. Umalis din ito agad paghatid sa kanya. Tumakbo siya patungo sa guardhouse. Pero isang bisig ang pumigil sa kanya bago pa siya makarating doon. Tinakpan ito ng panyo ang kanyang ilong. Nagpumigla siya ngunit nang hina siya ng malanghap ang kakaibang amoy. Hinila siya nito palayo at isinakay sa isang sasakyan. Bago tuluyang sumara ang kanyang mga mata, nakita pa niya ang pagtigil ng isang sasakyan sa tapat ng gate. Nakita niya ang taong sakay na iyon nang ibaba nito ang bintana ng sasakyan at nakipag-usap sa guard. Magnus, sambit niya sa mahinang boses bago tuluyang kinain ng dilim ang kanyang kamalayan. Samantala, binundol ng kaba si Magnus habang nakikipag-usap sa gwardya. Hindi niya alam kung bakit, pero wala sa sarili siyang lumingon sa papalayong itim na sasakyan. Sinundan niya yun ang tingin hanggang makalayo sa kanila. Sir? Pukaw sa kanya ng gwardya. Yes? Muli niyang baling dito. Sorry, Sir Magnus. Hindi po tumatanggap ng panauhin ng mga Santos ngayon. Malalim na po kasi ang gabi. Bumalik ka na lang po bukas. Magalang nitong sabi. Meron bang dumaan dito na babae patungo sa mga Santos kanina? Around 9 to 11 p.m. Tanong niya sa pag-aasam na pumunta roon si Sabrina. Wala, sir. Hindi na po kami nagpapapasok pagsapit ng 8:30 ng gabi. Maliban na lang po kung sinabihan kami ng may-ari na may darating silang bisita. Sige, salamat. Sagot niya sa gwardya. Saan tayo pupunta ngayon, Magnus? Tanong ni Ken sa kanya. Kanina pa tong tahimik habang nasa biyahe sila. Kinokontak niya si Jude pero hindi ito sumasagot. Wala na rin siyang pwedeng kausapin para makatulong sa kanya para hanapin si Sabrina. Tol, masyado ka nang stressed. Umuwi muna tayo para makapagpahinga ka. Bukas na lang natin ituloy yung paghahanap kay Sabrina. Suwestiyon nito habang nagmamaneho. Nag-aalala ako sa kanya, Tol. Wala siyang pamilya na matatakbuhan. Tapos nanganganib pa ang buhay niya. Paano kung mapahamak siya? Nag-aalala niyang sabi. Malakas si Sabrina. Nakita mo naman kung paano siya makipaglaban, di ba? Kaya niyang makipagsabayan sa mga kalaban. Hindi siya mapapahamak. Pagpapalakas ng loob ni Ken sa kanya. Sana nga, Ken. Mahina niyang sabi. Sana nga kayanin ni Sabrina makipagsabayan sa mga kalaban sa kabila ng pagdadalamhati nito ngayon. Nasaksihan niya kung paano ito talunin ng kalungkutan. Mahina ito kapag umiira lang emosyon. Seryoso ka na ba kay Sabrina? Mahal mo na ba siya? Muling tanong ni Ken nang nasa biyahe na sila. Pinakiramdaman ni Magnus ang sarili. Labis siyang nag-aalala kay Sabrina. Nalulungkot siya sa tuwing nakikita itong umiiyak. Nasasaktan siya kapag nasasaktan ito. Pero nang maalala niya ang ngiti nito, alam niya sa sarili niya na nakapasok na ito sa puso niya. Ang alam ko lang, kailangan niya ngayon ng taong masasandalan, Ken. Gusto kong ako magbigay niyo sa kanya. Handa akong tulungan siya sa abot ng aking makakaya. Seryoso niyang sagot kay Ken. Goosebumps. Kinikilabutan ako sa'yo, Tol. Mukhang tinamaan ka talaga kay Miss Bouncer. Magandang senyalis yan para lumagay na sa tahimik ang unstable mong love life. Hayaan mo. Tutulungan kita sa paghahanap sa kanya. Bukas kakausapin ko si Uncle Mike para tulungan tayo. Mataas ang posisyon nun sa NBI, kaya mapanatag ka na. Sa ngayon, umuwi muna tayo at magpahinga. Kanina pang tawag ng tawag si Christine sa akin. Baka akala na naman nun, gumigimik ako. Sa kondo na lang niya siya nagpahatid kay Ken. Alam niyang pagod na ito sa kakamaneho,
kaya susubukan na lang niyang tawagan si Sabrina upang alamin kung nakabalik na ba ito sa luma nilang bahay. Kinabukasan, maagang natanggap ni Magnus ang tawag ni Ken. May usapan silang maagang pupunta sa pulis para humingi ng tulong. Hindi na niya makontak ang numero ni Sabrina, kaya lalo siyang nag-alala para sa dalaga. Ken, sa presinto na lang tayo magkita. Ipapakuha ko pang naiwan kong sasakyan kagabi. Wala akong sasakyan dito sa kondo kaya magta-taxi na lang ako. Sagot niya rito habang nakaipit sa pagitan ng balikat at tenga ang cellphone. Itinutupi niya ang manggas ng kanyang long sleeve white polo. Tol, malungkot nitong sabi sa kabilang linya. Natigilan si Magnus sa ginagawa. Hinawakan niya ang phone at itinuon ng buong atensyon kay Ken. Bakit ganyan ang boses mo, Ken? Hindi ka man nakatulog kagabi pag uwi mo? Pinagalitan ka ba ni Christine? I can explain to her kapag naayos ko ng problema ko kay Sabrina. Pabiru niyang wika, pero nagsisimula na siyang kabahan. Tol, may natagpo ang nasusunog na kotse kaninang madaling araw. Hinala ng mga polis, nagpakamatay ang sakay nun. Panimula nito. Tapos, muli niyang tanong. Pinatatag niya ang boses kahit kinakabahan. Naglalaro sa isip niya ang posibilidad kung sino yon, pero pilit niyang tinututulan ng isip. Tol, it's Sabrina. Sabrina is dead. Binundol ng kaba ang kanyang dibdib. Napaupo siya sa gilid ng kama nang manghina ang kanyang tuhod. Ken, ano ba? Hindi magandang biro yan. Sabrina is alive. Kung sinasabi mo yan para hindi ako tulungan, walang problema. Okay lang, ako na lang mag-isa. Hahanapin ko siyang mag-isa. Huwag mo lang sabihin ng kalokohang yan. Hindi maiwasan ni Magnus ang pagtaas ng boses sa kaibigan. Nauunahan na rin siya ng emosyon. Magnus, nakilala ng bangkay. Mismong si Captain Alvarez ang nagpatunay sa katauhan ng sunog na bangkay. No, buhay siya, Ken. Buhay si Sabrina. Sigaw niya sa kaibigan sa kabilang linya. Ayaw niya itong paniwalaan. Hindi siya naniniwala. Buhay si Sabrina at yun ang paniniwalaan niya. Chapter 10. Makulimlim ang kalangitan. Malamig ang simoy ng hangin. Napakalungkot ng paligid. May umiiyak, nagkukunwaring malungkot at walang ekspresyon. Isa si Magnus sa walang ekspresyon na makikita sa mukha habang nakatingin sa unti-unting pagbaon ng kabaong sa lupa. Bakit Sabrina? Bakit mo ginawa ang bagay na yon? Narito kami para sa'yo. Mahal ka namin. Bakit mo ginawa sa amin to? Bakit? Nagdadalamhating sigaw ni Alicia. Nakaalala rito ang asawang si Jude. Sweetheart, please stop crying. You're pregnant. Baka makasama sa baby natin ang labis mong pag-iyak. Tanggapin na lang natin ang nangyari. Magkasama na si Tita Amor at Sabrina sa langit. Isipin na lang natin na masaya sila ron. Please, sweetheart, stop crying. Pilit itong pinapatahan ni Jude. Jude, bring her home. Seryosong utos ni Jap sa anak. Naikuyom ni Magnus ang kamay nang marinig ang boses nito. Hindi niya maiwasan na sisihin ang matanda sa nangyari kay Sabrina. Malaki ang naging epekto kay Sabrina ng ginawa nito sa ama ng dalaga. Nagpatong-patong ang sakit at pangungulila nito, kaya humantong sa pagpapakamatay. Ayaw niyang maniwala sa sinabi ni Ken. Siya mismo ang pumunta sa presinto. Pinakita sa kanya ni Captain Alvarez ang mga ebidensya na magpapatunay sa katauhan ng bangkay. Masakit sa kanya natanggapin yun, pero wala na siyang magagawa. Patay na si Sabrina at nag-iwan ito ng malaking ukit sa kanyang puso. Magnus, tara na. Umalis na tayo. Tapos na ang libing. Payapa na si Sabrina at Tita Amor. Sambit ni Ken sa tabi niya. Hindi siya nagsalita. Tahimik lang siyang nakatayo roon. Tila naunawaan naman siya ni Ken nang hindi siya kumikibo. Sige tol, mauna na ako sa'yo. Bagya siya nitong tinapik sa balikat bago umalis. Pinapatatag ni Magnus ang sarili, pero tuluyan siyang bumigay pagkaalis ng mga tao. Napaluhod siya sa harapan ng libingan ni Sabrina. Sumabay ang langit sa kanyang pagdadalamhati. Bumuhos ang ulan pero hindi niya alintana ang pagkabasa. "My Sabrina, why did you left me?" Nasasaktan niyang tanong. Pumatak ang luha niya pero hinuhugasan niya ng tubig ulan.
I told you I'm just here. I can protect you. Bakit hindi ko tumukbo sa akin nung nahihirapan ka? Handa akong maging sandalan mo, Sabrina. Bakit mas pinili mong wakasan ang buhay mo kaysa lumaban kasama ako? Sumimoy ang malamig na hangin. Mas lumakas ang buhos ng ulan. Hinayaan niya yon at patuloy lang sa pagdadalamhati. Hindi niya alintana ang lamig na dumadampi sa kanyang balat. Hindi yun sapat para tuluyang mapawi ang sakit sa puso niya. Kararating ko lang pero ganyang itsurang isasalubong mo sa akin. Kapag may nakakita sa'yo, baka isipin nilang ako may-ari ng pangit na mukhang yan. Sambit ng isang boses sa likuran niya. Bumaling siya rito pero hindi niya makita ng malinaw kung sino ito dahil sa tubig na pumapatak sa kanyang mukha at mga mata. Lumapit ito at itinapat sa kanya ang hawak na payong. Pinunasan naman niya ng palad ang mukha para makilala ito. So, she's the girl who made my brother cry. Nice to meet you, Sabrina. Magnum? Gulat niyang sabi nang makilala ang kakambal. Yeah, it's me. Your one and only handsome twin. Get up, brother. Idaan natin sa inyong nararamdaman mo. Nakangiti nitong sabi habang nakalahad ng kamay sa kanya. Tinanggap niya yon at hinila siya nito patayo. Boys, let's go! Sigaw naman ang isang babae sa hindi kalayuan sa kanila. Who is she? Tanong ni Magnus kay Magnum habang nakatingin sa babae. My fiancé. You're kidding, man. Hindi makapaniwala niyang sabi. No, I'm not. Yan din ang dahilan kung bakit umuwi ako ng Pilipinas. We're getting married here. Nakangiting sagot ni Magnum. Congratulations, Magnum. I'm happy for you. Natagpuan mo na rin ang magpapatino sa'yo. Matino ako, hoy. Ikaw lang ang hindi. Iniwan kasi ako ng babae magpapatino sana sa akin. Ang hirap pa naman niyang hanapin. Hindi pa nga nagsisimula ang love story namin, umalis agad siya. Ang unfair ng tadhana. Hindi man lang niya ako hinayaan na ipadama kay Sabrina ang pagmamahal ko. Na hindi ko naamin sa kanya na mahal ko siya. Ang alam lang niya, puro kapilyuhan ko. Nakangiti niyang sabi, pero hindi niya maitatago ang kalungkutan sa mga mata. You'll find her again soon. Marahil hindi talaga kayo meant to be ni Sabrina. Let's go. Masyado nang lumalakas ang ulan. Inakbayan siya ni Magnum. Magkasabay silang naglakad patungo sa nakahimpil na sasakyan. Kahit papaano, gumaan ang kanyang pakiramdam sa presensya ng kanyang kakambal. Sa kabilang dako, malungkot na pumasok si Jap sa master's bedroom. Umupo siya sa kama at kinuha ang larawan sa bedside table. Larawan yun noong kasal nila ni Amor. Hinaplos niya ang mukha ng asawa sa larawan. Bakit hindi mo ako magawang mahalin ulit, Amor? Hanggang sa huli, si Jihoon pa rin ang pinili mo. Wala na ba talaga akong puwang sa puso mo? Malungkot niyang sabi sa larawan. Mahal na mahal kita, Amor. Ginawa akong lahat para muli tayong magsama. Gumawa ako ng masama para makuha ka. Tinakot kita para pakasalan ako pero mas lalong lumayo ang loob mo sa akin. Kinitil mo pa ang sarili mong buhay makatakas lang sa akin. Bakit, Amor? Bakit hindi mo maibalik ang pagmamahal na dati ay sa akin? Dad? Tawag ni Jade sa ama mula sa labas ng kwarto. Walang paalam itong pumasok sa loob. Who told you to get in? Bulyaw ni Jap sa anak. Nag-aalala lang ako sa'yo. Please move on, Dad. Get out! Dad! I said get out! Sigaw ni Jap. Hindi naman nagpatinag si Jade. Matalim din itong tumingin sa ama. Dad! Kailan ka pa ba magigising sa kaibangan mo? Wala na si Amor. Itigil mo na ang kabaliwan sa kanya. Sigaw ni Jade. Binitiwan ni Jap ang hawak na frame. Lumapit ito sa anak. Mahigpit itong hinawakan ang mukha ni Jade. Dad, nasasaktan ako. Daing nito. Namumuo ang luha sa mga mata nito sa mahigpit na hawak ng ama. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo kay Amor? Pinipilit niya ang sarili niyang maging ina para sa'yo. Pero ano ginawa mo? Sinasaktan mo siya at ginawang katulong sa sarili niyang pamamahay. Kung hindi niya ako pinipigilan, matagal ka nang wala sa bahay na to. Marahas na binitiwan ni Jap ang anak. Nawalan ng balanse si Jade at natumba sa sahig. Hilam ng luha ang mga mata nito nang tumayo. Pinantayan nito ang matalim na tingin ng ama.
Pamamahay, Dad. Sampid lang siya rito. Kasalanan ng babaeng yun kaya nasira ang pamilya natin. Kasalanan niya kaya maagang nawala si Mommy. Kasalanan niya kaya maaga akong naulila sa ina. Kasalanan niya ang lahat. Sigaw ni Jade. Walang kasalanan si Amor sa pagkasira ng pamilya natin. Ang Mommy mo ang sumira sa pamilya niya at hindi si Amor. Hanggang ngayon ba naman si Amor pa rin ang kinakampihan mo? Asawa mo si Mom, Dad. Ina ng mga anak mo. Ina namin ni Kuya Jude. Hindi nagpapatalong sigaw ni Jade. Ina mo lang, Jade. At hindi kita anak. Nagimbal si Jade sa revelasyon ng ama. Tuluyang tumulo ang luha nito na kanina pang pinipigilan. What do you mean, Dad? Tell me you're lying. Huminga ng malalim si Jap at tinalikuran si Jade. Dad, anong ibig mong sabihin? Hinablot ni Jade ang braso ng ama at pilit itong ibinaling sa kanya. You heard it right. I'm not lying. You're not my daughter and you will never be, Jade. No. No, you're lying. You're just grieving and sad, Dad. Kaya sinasabi mong mga yan. I'm your daughter. Pagpupumilit ni Jade. Hindi kita anak, Jade. Buntis ang Mommy mo nang pinagkasundo kami ng lolo at lola mo. Natatakot silang masira ang reputasyon ng kanilang pamilya dahil sa pagbubuntis ni Veronica. Iniwan siya ng totoo mong ama at sa akin nila pinaako ang lahat. Kapag tumanggi ako, sisirain nila ang buhay na mag-ina ko. Wala akong nagawa kundi pumayag. Ayoko masaktan si Jude at Amor. Ako ang nagdusa sa kasalanan ng iyong ina, Jade. Naghiwalay kami ni Amor at nagbahal siya ng iba. Kasalanan niyo ng iyong ina ang pagiging miserable ko. Kayo ang sumira sa pamilya namin ni Amor. Galit na pag-amin ni Jap. Sa tagal ng panahon, ngayon lang nailabas ni Jap ang sama ng loob tungkol sa nangyari. Magkasintahan sila ni Amor noon at plano ng magpakasal. Pero sinira yun ni Veronica, ang ina ni Jade. Magkaibigan ang pamilya nila Veronica, kaya humingi ng tulong ang mga magulang nito sa magulang niya. Tutol sa relasyon nila ni Amor ang mga magulang ni Jap. Kaya pumayag ang mga ito sa gusto ni na Veronica. Akala ni Amor, niloko niya ito nang magpakasal siya kay Veronica. Lumayo ito dala ang 3 taong gulang nilang anak na si Jude. Wala itong kaalam-alam na may banta ang buhay nito at ni Jude. Kaya nagawang magsakripisyo ni Jap. 2 taon ang nakalipas pagkatapos ng kasal nila ni Veronica, nalaman niyang nag-asawa na si Amor. Nagalit siya at tinangkang ipadukot ito, pero si Jude lang ang nakuha niya. Akala ni Amor na matay ang anak nila, kaya lumayo ito kasama si Jihoon. 3 years ago, muling nag-cross ang landas nilang 3. Hindi nawala ang pagmamahal ni Jap kay Amor, kaya pinatay niya si Jihoon para muling makuha si Amor. Pero nagalit ito sa kanya. Para tuluyan itong makuha, pinagtangkaan niya ang buhay ni Sabrina. Napilitan itong sumama at magpakasal sa kanya para sa kaligtasan ng anak nito kay Jihoon. Nagtiis ito sa piling niya nang malaman itong buhay si Jude at mapanatiling ligtas si Sabrina mula sa mga kamay niya. Is it true, Dad? Nagulat ang 2 ni Jade nang marinig ang boses ni Jude. Naguguluhan itong nakatingin sa ama habang nakatayo sa bungad ng pintuan. He's lying, Kuya Jude. Gusto lang niyang siraan si Mommy para kay Amor. Mas mahal niya ang babaeng yun kaysa kay Mommy. Sambit ni Jade sa kapatid. It's true. Si Amor ang totoo mong ina, Jude. Sagot ni Jap. Kuya, huwag kang maniwala kay Dad. Sinisiraan lang niya si Mommy. Pigil ni Jade sa kapatid. I don't know what to say. I need to go. Malamig na paalam ni Jude sa 2. Kuya! Hinabol naman ito ni Jade palabas ng kwarto. Pag-alis ni Jude at Jade, tumunog naman ang cellphone ni Jap. Isa sa tauhan niya ang tumatawag. Boss, natagpuan na namin kung sinong may hawak ng memory card. Sambit ng tauhan niya sa kabilang linya. Sino? Seryosong tanong ni Jap. Hawak po yun ni Magnus Anticlear. Patayin si Magnus Anticlear at sirain ang memory card. Kung sino man ang magtangkang humarang, tapusin niyo silang lahat. Mahigpit niyang utos bago patayin ang tawag. Sira na ang buhay niya sa pagkamatay ng nag-iisang tao na kayang pumigil sa tuluyang paglaman ng kasamaan sa kanya. Kaya wala na ring halaga kung sisirain niya ang buhay ng iba.
isasama niya ang mga ito sa impyernong pupuntahan niya. Chapter 11. Makalipas ang 3 linggo, bumalik sa dating gawain si Magnus. Trabaho, inom at babae ang palagi niyang ginagawa. Abala ang kakambal niya sa nalalapit nitong kasal kaya si Juratkan ulit ang kasama niya ngayon sa bar. Mas dumala yata ngayon si Magnus. Hindi naman siya sumasayaw dati pero ngayon parang gusto niyang sakupin ang dance floor. Puna ni Ken sa kaibigan. Nakatingin lang naman si Jude sa mga sumasayaw na tao habang umiinom. Tahimik ka ngayon, Tol. May problema ba? Tanong ni Ken kay Jude. Naglaya si Jade. Sagot nito. Baka naman kasama niya si David. Babalik din yun. Sambit ni Ken. No, hindi rin alam ni David kung nasan si Jade. Hindi ko rin makausap si Dad. Malaking pinagbago niya simula nang mamatay si Tita Amor. Malungkot na sabi ni Jude. Kapag iniisip niya ang tunay na ina si Amor, hindi niya maiwasang malungkot. Nararamdaman niya ang pagmamahal nito bilang ina. Itinuring din niya itong ina, pero naiilang pa rin siya rito. Huli na para bumawi sa pagkukulang niya bilang anak. Mabait kasi si Tita Amor, kaya malaking naging epekto ng pagkawala niya. Muling sabi ni Ken. Mga tol, sumayaw naman kayo. Sigaw ni Magnus sa kanila habang palapit ito akbay ang 2 babae. Magnus, lasing ka na. Umupo ka na lang. Saway rito ni Ken. Umupo si Magnus, pero pinaupo rin nito sa magkabilang hita ang 2 babae. Napailing na lang si Ken ng salita nitong halikan ng 2. Mas malala talaga to ngayon. Komento pa ni Ken. Sino sa inyo si Sabrina? Tanong ni Magnus sa 2. Honey, we're not Sabrina. I'm Maria and she's Clara. Pagpapakilala ng babaeng nakaupo sa kaliwang hita ni Magnus. I thought I'm kissing Sabrina. Damn life. Get lost. I don't need you anymore. I only need my Sabrina. Taboy nito sa 2. Sa halip na umalis, mas lalong yumakap kay Magnus ang 2. We can be your Sabrina for tonight, sweetie. Malambing na sabi ni Maria. Great. Masayang sabi ni Magnus. My Sabrina can punch and kick. Can you? Tanong nito sa 2. We can do better using our hands and foot. We can use it to pleasure you, honey. Mapangakit na sabi naman ni Clara. Never mind. Get lost. Bahagyan itong itinulak ang 2. Tumayo ang 2 babae pero hinila rin ang 2 si Magnus. Tumawa si Clara nang masubsob sa dibdib nito si Magnus. Magnus, nag-aalala ang tawag dito ni Ken. Kami muna ang bahala sa kaibigan niyo, boys. Makakalimutan niya si Sabrina pagkatapos ng gagawin namin ngayong gabi. Kumindat pa sa 2 si Maria. Magkatuwang na inakay ni Maria at Clara si Magnus palabas ng bar. Sa tingin mo, ayos lang kaya si Magnus? Ngayon lang siya lalabas ulit na may kasamang babae pagkatapos ng nangyari kay Sabrina. Tanong ni Ken kay Jude. Sabrina, she's my sister. My baby sister. I lost my baby sister. Umiiyak na sabi ni Jude. Bumuntong hininga si Ken habang umiiling. Hindi nito maintindihan ang sinasabi ng kaibigan dahil sa labis na kalasingan. Maghahatid na naman ako ng lasing. Sambit ni Ken nang bumagsak ang ulo ni Jude sa mesa. Samantala, kaagad na pumara ng taxi si Maria at Clara. Isinakay nila roon si Magnus. Namumungay na ang mga mata niya tanda ng sobra ring kalasingan. Manong, sa pinakamalapit na hotel. Utos ni Maria sa taxi driver. Girls, where are you taking me? Tanong ni Magnus sa 2 kasama. We're taking you to heaven, honey. You will forget your Sabrina for tonight. Are you ready? Nakangiting tanong ni Clara. Hindi na sumagot si Magnus. Nagpadala na lang siya kung saan dali ng 2. Naramdaman na lang niya ang paglapat ng likuran sa malambot na kama. Naduduling siya habang nakatingin sa 2 babae. Dumadami ang mga ito sa paningin niya. Yumukyok ang gilid ng kama. Isang senyales na merong humiga o umupo sa tabi niya. Naramdaman niya ang pagtanggal ng kanyang sinturon at pagtali sa 2 niyang kamay.
Maging ang kanyang pangitaas ay natanggal. Wala siyang lakas para kumilos. Nanatili siyang nakahiga at hinahayaan ng dalawang babae sa ginagawa sa kanya. He's really hot. Remove his pants. I want to see him unclothed. Excited na sabi ni Clara na sinunod naman ni Maria. He's big. Gimbal na sabi ni Maria habang nakatingin sa bukol ni Magnus sa pagitan ng mga hita. Remove his underwear. Faster. Naiinis na sabi ni Clara dahil sa mabagal na kilos ng kasama. Nakapikit na umungol si Magnus nang haplusin ni Maria ang alaga niya. Nagdulot naman ng kakaibang init sa dalawang babae ang ungol nito. Sabrina is lucky to have him. Whoever that girl is, Magnus is ours tonight. Nag-apir pa ang dalawa. Tuluyan namang nakatulog si Magnus. Aalisin na sana ni Maria ang underwear ni Magnus nang biglang bumukas ang pintuan. Nagulat ang dalawang babae nang pumasok sa kwarto ang dalawang lalaki. Natakot sila na makita ang nakasuksok na baril sa tagiliran ng dalawa. Anong kailangan niyo sa amin? Kinakabahan na tanong ni Maria. Hindi kayong kailangan namin. Umalis kayo riyan. Mabilis na umalis ang dalawang babae sa ibabaw ng kama. Lumapit doon ang dalawang lalaki. Inalis ng isa ang tali ni Magnus at hinila ito paupo. Nagising naman si Magnus. May Sabrina! Sigaw ni Magnus at niyakap ang lalaki. Nandidiri naman itong itinulak ang lalaki, kaya muling napahiga sa kama si Magnus. Ikaw! Turo ng isang lalaki kay Maria. Ibalik mo ang mga damit niya! Mabilis namang sumunod si Maria. Lumapit ito kay Magnus. Nang isusuot na nito ang damit ni Magnus, bigla itong niyakap ng binata. May Sabrina! Sambit nito habang nakapikit. Ngumiti naman si Maria, pero nagulat ito nang bulyawan ng isang lalaki. Bilisan mo! Ang landi-landi! Galit nitong sigaw. Nanginginig ang mga kamay ni Maria habang sinusuot ang mga damit kay Magnus. Dalhin na natin to kay boss! Sambit ng isang lalaki. Binuhat ng dalawa si Magnus. May Sabrina! Muling sigaw ni Magnus. Tinangkapan itong halika ng dalawang lalaki kaya magkasabay na lumayo ang mga ito. Bumagsak sa sahig si Magnus nang walang umalalay rito. May Sabrina! Bulong ni Magnus. Bumaloktot ito sa sahig at niyakap ang sarili. Magpadala ka rito ng wheelchair para madala natin yan kay boss. Kakatakot ang malasin. Nanghahalik. Buisit. Utos ng lalaki sa kasamahan. Roger that. Samantala, hindi alam ni Magnus kung nananaginip siya o totoo ang kanyang nakikita. Nakikita niya ngayon si Sabrina. Ang seryoso at maganda nitong muka. May Sabrina. Sambit niya rito. Binging-bingi na ang mga lalaking kumuha rito sa kakasabrina niya kanina pa. Muli niyang nasilayan ang ngiting bumihag sa kanyang puso. Lumapit siya rito at hinawakan ang magkabila nitong pisngi. Nakapaskil pa rin sa labi nito ang napakagandang ngiti. I miss you. Bulong niya at niyakap ito ng mahigpit. Nagtaka si Magnus nang hindi niya maramdaman ang katawan nito. Tumingin siya sa niyayakap pero wala si Sabrina roon. Nag-hallucinate na yata siya. Nagulat siya nang may narinig na pagkasira. Isang mesa ang nawasak sa likuran niya nang bumagsak ang isang lalaki roon. Napangiti rin siya nang makita muli ang imahe ni Sabrina habang nakikipaglaban. Sabrina! Malalaki ang mga hakbang siyang lumapit dito nang matalo nito ang dalawang lalaki. Niyakap niya ito ng mahigpit. I miss you. Bulong niya, pero tulad ng nauna, wala siyang naramdamang katawan sa bisig niya. Sabrina, nasan ka? Tanong niya at inilibot ang paningin. Gustong-gusto na niya itong makita at mahawakan. Nakita niya muli ang bulto nito kaharap ang dalawang lalaki. Nakahandusay ang dalawa sa sahig at walang malay. Sabrina! Nakangiti niyang tawag dito. Seryoso itong tumingin sa kanya. Ilang beses niya itong nakita kanina, kaya alam niyang isang ilusyon ang imahe ni Sabrina. Kahit isa yung ilusyon, masaya siya dahil nakikita pa rin niya ito. Kahit pasabihing nababaliw na siya, wala siyang pakialam. I miss you. Sambit na naman niya nang makalapit dito. Hinawakan niya ang magkabila nitong pisngi at siniil ng halik sa labi.
Kahit sa ilusyon man lang, mahalikan niya si Sabrina. Kahit ilusyon lang, makasama niya ito at maramdaman na buhay ito. Kahit ang totoo, wala na ito sa mundo. Natigilan si Magnus nang maramdaman ang init sa labi niya. Hindi lang init ang naramdaman niya, kundi isang kamao na dumapo sa mukha niya. Sira ulo! Sigaw ng galit na boses bago dumilim ang kanyang paningin at bumagsak sa sahig. Chapter 12. Nagising si Magnus nang marinig ang malakas na tunog ng kanyang alarm clock. Bumalikwas siya ng bangon. Nagtaka siya nang makita ang kinaroroonan na silid. Kawayan ng dingding at sahig. Bubong na yari sa nipa. Pumapasok ang liwanag mula sa bintana na natatakpan ng puting kurtina. Walang anumang gamit doon maliban sa higaan niyang kama na nakalatag sa sahig at isang cellphone na tumutunog. Akala niya alarm clock niya yun. Kinuha niya ang phone at sinagot ang tawag mula sa unregistered number. Hello? Sino to? Mabilis niyang tanong sa tumatawag. Don't worry, you're safe. Sagot ng lalaki sa kabilang linya. Safe? Mula kanino? Sino ka ba? This is Captain Alvarez. Munti ka nang mapahama kagabi pero mabilis kumilos ang kasama ko at iniligtas ka niya. Iniwan ka niya riyan para asikasuhin ang naiwan niyang trabaho. Pilit inalala ni Magnus ang sinasabi nitong nangyari kagabi. Bahagyang kumirot ang kanyang ulo. Marahan niyang hinilot yun. Ang natatandaan niya lang ay pumunta sila ni Ken at Jude sa bar hanggang sumayaw siya sa dance floor. Bukod doon, wala na siyang matandaan. Bakit ako narito? Anong kailangan mo sa akin? Tanong niya sa kapitan. Alam mo ang nilalaman ng memory card, hindi ba? Dahil doon, ikaw na ngayon ang target ni Jap Santos. Ibigay mo sa akin ang memory card para matapos ng kasong to. Malaking ebidensyang nilalaman nun para mabulok sa kulungan si Santos. Nang maalala ang tungkol sa memory card, bigla na namang nalungkot si Magnus. Isa yun sa dahilan ng pagkamatay ni Sabrina. Doon ito nalaman kung sino ang pumatay sa ama. Nagpatong-patong ang pighati nito nang mamatay rin ang ina. Dapat na niyang ibigay yun sa mga pulis para magkaroon ng hustisya ang ama nito. Pero nag-aalinlangan pa rin siya kung ibibigay kay Captain Alvarez ang memory card. Mapagkakatiwalaan ka ba, Captain? Seryoso niyang tanong sa kapitan. Wala kang ibang pagpipilian kundi pagkatiwalaan ako, Mr. Anticlear. Bukod sa akin, wala nang makakatulong pa sa'yo. Seryoso rin itong sagot. Ilang saglit na natahimik si Magnus bago muling nagsalita. Kukunin ko lang sa bahay ang memory card. Saan tayo pwedeng magkita? Magkita tayo mamaya sa tapat ng nasunog na Lively Bar. 2 PM sharp. May sasakyan ka sa labas. Gamitin mo yun para makalis dyan. Mag-iingat ka. Pinuto ni Magnus ang tawag. Tumayo siya sa kama pero muli siyang bumagsak. What the hell? Bakit masakit ang buong katawan ko? Bulalas niya nang maramdaman ang kirot sa katawan. Napahawak naman siya sa panga nang may sumaging imahe sa isip niya. Napailing na lang siya habang tumatawa. Damn illusion. Nasapak pa yata ako ng kasama ni Captain Alvarez kagabi. Ang sakit ng panga ko. Pinilit ni Magnus na tumayo at lumabas sa maliit na kubong kinaroroonan niya. Nakita naman niya sa labas ang isang aso na kotse. Sumakay siya roon at nakita sa keyhole ng susi. Bago niya pinaandar ang sasakyan, kinapa niya sa bulsa ang sariling cellphone. Nang naroon ang hinahanap, tinawagan niya si Ken na mabilis nitong sinagot. Tol, kumusta? Nag-enjoy ka ba kagabi? Dalawang babae ang kasama mo ah. Bungad na tanong nito sa kanya. Tol, nagtatrabaho sa NBI ang tsuhin mo, hindi ba? Kailangan ko siyang makausap. Pwede mo ba akong tulungan? Bahagya itong tumahimik sa kabilang linya. Ilang saglit pa nang muli itong nagsalita. Bakit? Anong gulong pinasok mo? Ayos ka lang ba? Hindi alam ni Magnus kung dapat niyang sabihin kay Ken ang sitwasyon. Inaalala niya rin si Jude at ang maaari nitong maramdaman kapag nalaman ng ginawa ng ama nito sa ama ni Sabrina. Matalik niyang kaibigan si Jude, pero dapat magbayad ng ama nito sa kasalanang ginawa. Saka ko nalang ipapaliwanag. Kailangan ko muna siyang makausap. Bumuntong hininga si Ken sa kabilang linya. Sige, susubukan kong tawagan si Uncle Mike. Tatawagan kita ulit kapag nakontak ko na siya. Nasaan ka ba ngayon?
Hindi ko alam kung anong lugar to. Pero pupunta ako sa luma naming bahay. May kukunin ako ron. Okay, copy. Just give me a minute. Nang matapos ang tawag, pinaandar na ni Magnus ang sasakyan. Nasa kalagitnaan siya ng pagmamaneho nang muling natanggap ang tawag ni Ken. Magnus, nakausap ko na si Uncle Mike. Pumunta ka na lang daw sa opisina niya. May appointment siya ng 1 PM mamaya, kaya bilisan mo para abutan mo siya. Informa nito sa kanya. Salamat, Ken. Sino nga hanapin ko ron? Chief Mike Torres. Noted, bro. I'll be there sooner. Thanks again. Matapos ang isang oras na pagmamaneho, narating din ni Magnus ang luma nilang bahay. Mabilis siyang nagtungo sa kanyang silid. Napamura siya nang makitang wala roon ang computer niya. Jeez, nasira nga pala ni Sabrina ang computer ko. Bumaba siya at nagtungo sa bodega sa likod ng bahay. Doon tinatambak ni Aling Jeline ang mga nasirang appliances. Iniipon nito yun at binibenta. Sana hindi pa niya nabibenta yun. Hinalungkot niya ang mga sirang gamit sa bodega. Ayun! Nakahinga siya ng maluwag nang makita ang CPU. Nakasaksak pa rin doon ang SD card na ginamit nila. Kinuha niya ang memory card doon. Lalabas na sa bodega si Magnus ngunit natigilan siya. Naramdaman niya na may nakatutok na matigas na bagay sa likod ng ulo niya. Ibigay mo sa akin ang memory card. Sambit ng lalaki sa likuran ni Magnus. Itinaas niya ang dalawang kamay. Hinablot ng lalaki ang memory card sa kamay niya. Mahigpit niyang hinawakan iyon at mabilis na humarap sa lalaki. Pinilipit niya ang braso nitong may hawak na baril. Nagkamali ito ng kinilaban. Mukhang magagamit niya ang self-defense ngayon. Tinuhod niya ang sikmura nito at sinuntok sa muka. Natumba ito sa lupa, kaya mabilis niyang kinuha ang nabitawan nitong baril. Manatili ka riyan at huwag kang gagalaw! Banta ni Magnus sa lalaki habang nakatutok dito ang baril. Pamilyar ito sa kanya. Ito rin ang lalaking kasama ni Sabrina noon sa motel. Pinapahamak mo lang ang sarili mo, Magnus Santiclair. Wala tayo sa shooting ng pelikula mo. Hindi mo naman kayang ipitok yan, kaya bitiwan mo na ang baril. Nakangising sabi ng lalaki. Humigpit ang hawak ni Magnus sa baril. Sinong nag-utos sa'yo para patayin ako? Seryoso niyang tanong dito. Gusto mo bang maging katulad ni Sabrina Kim? Natupok sa apoy at hindi nakilala ang bangkay. Sa anong paraan mo gusto mamatay, Auntie Claire? Tanong rin ito kaysa sagutin ang tanong niya. Nanginig ang kamay ni Magnus sa sinabi ng lalaki. Ikaw ang pumatay kay Sabrina? Galit niyang tanong. Tumawa ang lalaki kaya galit niyang ipinutok ang baril sa gilid nito. Tama, ganyan nga Magnus Auntie Claire. Iputok mo ang baril para hindi ka makatakas. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan niyang tanong. Freeze! Mga pulis to! Ibaba mo ang baril! Nagulat si Magnus nang makita ang nakapalibot na pulis. Nakatutok ang mga armas nito sa kanya. May mga pulang tuldok din sa katawan niya mula sa mga sniper. Wala siyang ideya kung paano mabilis na karating ang mga ito roon. Inuulit ko! Ibaba mo ang baril! Sigaw ng isang pulis. Walang nagawa si Magnus kundi ihagis ang baril sa direksyon ng mga pulis. Mabilis namang nakalapit ang mga ito sa kanya. Pinusasan nito ang dalawa niyang kamay sa likuran. Kinalatkad patungo sa labas at isinakay sa sasakyan. Tanggalin niyo ang poses niya! Sambit ng isang lalaki sa loob ng sasakyan. Nakaupo ito sa shotgun seat katabi ang isa pang pulis. Sinunod ng dalawang pulis na may hawak sa kanya ang sinabi nito. Lumabas ang tatlo at naiwan sila ng lalaki. Sa tansya niya, nasa early 50s ang edad nito. Sino ka? Tanong niya rito. I'm Chief Mike Torres. Pasensya na sa nangyari. Paumanhin ito sa kanya. Kagagawan mo to? Nagkakamali ka, iho. Tumawag sa akin si Ken at nag-aalala siya sa'yo. Nakiusap siya na kung maaari ay puntahan ka namin dito. Hindi nagkamali ang kutob ng batang yun. Munti ka nang mapahamak. Napanatag naman si Magnus sa sinabi ni Chief Torres. Tungkol pala saan ang gusto mong pag-usapan natin? Muli nitong tanong sa kanya. Huminga ng malalim si Magnus at dumukwang palapit sa Chief. Chief, baka matulungan mo ako sa bagay na to. Pinakita niya rito ang hawak na memory card. Hindi niya talaga binibitawan yun simula kanina.
Buti na lang at naagaw niyo ulit yun kanina sa lalaki. Nagtaka si Chief Torres nang kunin nito ang memory card. What is this? Kunot noon itong tanong. Inilagay nito ang memory card sa phone nito. Halata ang pagkagulat nito sa nakita. Where did you get this, Magnus? Isang malaking krimen ang nakalagay rito. Matutulungan mo ba ako sa bagay na yan, Chief? Tanong niya sa halip na sagutin ang tanong nito. Of course I can. Trabaho ko yun. Bueno, ako nang bahala rito. Ipapahatid na lang kita sa inyo. Kapag kailangan ng testimony, ipapatawag kita. Sige, Chief. Bumaba sa sasakyan si Chief Torres. Muli namang pumasok ang tatlong pulis sa loob. Pumikit si Magnus nang umandar ang sasakyan. Sabrina, maibibigay ko ng hustisya sa iyong ama. Sana payapa ka na kung saan ka manaroon. Sambit niya sa isip. Nagmulat ng mga mata si Magnus nang maramdaman ang posa sa dalawa niyang kamay. Hindi lang yon, pinalibutan pa ng packing tape ang katawan niya. Anong ginagawa niyo? Tanong niya sa katabing mga pulis. Ginagawa ang nararapat, sagot ng driver. Tumingin siya rito. Nagtagis ang kanyang bagang nang makita ang lalaking inagawan niya ng baril kanina. Nakasuot na ito ng uniforme ng isang pulis. Hindi niya sigurado kung pulis din ang dalawa sa magkabilang gilid niya. Pero isa lang ang sigurado niya. Nasa panganib siya. Damn it! Nagpumigla siya at sinubukong atakihin ang mga katabi. Nahilo naman siya nang ipukpok ng isang pulis ang baril sa kanya. Paalam, Magnus Santiclair. Magkakasama na kayo ni Sabrina Kim sa kabilang buhay. Sambit ng driver. Hindi niya namalayan na nakatigil ang kanilang sasakyan. Wala na ang dalawang pulis sa tabi niya. Nasa labas na rin ang driver, pero nanatiling buhay ang makina ng sasakyan. Naunawaan niya ang planong gawin nito nang tuloy-tuloy na umandar ang sasakyan patungo sa putol na tulay. Pinilit niyang tumayo para kabigyan ng manibela, ngunit nahirapan siya dahil sa posas at packaging tape sa katawan. Sinubukan niya ulit ang gustong gawin, ngunit tuloy ang nahulog ang sasakyan sa putol na tulay. Dumiretso yun sa tubig. Ginawa ni Magnus ang lahat para makalabas lang sa sasakyan bago ito mapuno ng tubig. Ngunit hindi umayon sa kanya ang pagkakataon. Unti-unting lumubog ang sasakyan kasama siya. Nagdidilim na ang kanyang paningin. Kakarampot na liwanag na lang ang nakikita niya sa itaas. Sa liwanag na yon, nakita niya si Sabrina. Nakalahad ang kamay nito sa kanya. Tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Gusto niyang abutin ang kamay nito pero hindi niya magawa. Ipinikit na lang niya ang mga mata at hinaya ang lamunin ng dilim ang kamalayan niya. Peste ka, Magnus! Gumising ka! Parang bumalik ang diwa ni Magnus nang marinig ang sigaw na yun. Lumabas ang tubig sa kanyang bibig at paulit-ulit na umubo. Hindi pa siya nakaka-recover ng maramdaman ng isang yakap. Thanks God you're awake! Malakas na kumabog ang dibdib ni Magnus nang marinig ang pamilyar nitong boses. Ganoon na lang ang gulat niya nang humiwalay ito sa kanya at nasilayan ang mukha nito. Sabrina? Bulalas niya nang makita ito sa harapan niya. Chapter 13. Sabrina! Sambit ni Magnus nang makita ang dalaga. Gusto niya itong yakapin pero nakaposas pa rin ang kanyang mga kamay. Hindi pa rin natatanggal ang packaging tape sa kanyang katawan. Mabuti naman gumising ka na. Akala ko magpapabuhat ka na naman sa akin. Masungit nitong sagot. Kumunot ang noon ni Magnus. Napuno ng pagtataka ang isip niya. You're real? How is it possible? I'm not dead? Sunod-sunod niyang tanong. Pero isang boses ng lalaki ang sumagot sa kanya. Munti ka nang mamatay, Mr. Anticlear. Maagap lang ang kasama ko. Kung nahuli siya ng dating, baka natuluyan ka na. Inalalayan siyang bumangon ni Sabrina, kaya nakita niya kung nasaan siya ngayon. Nakahiga siya sa gilid ng tulay. Nakatigil ang ilang police car sa paligid. Bumaling naman ang tingin niya sa nagsalita. Captain Alvarez, narito ka rin? Ano bang nangyayari? Akala ko... Hindi niya naituloy ang sasabihin nang muli siyang tumingin kay Sabrina. Ayaw niyang lumabas sa kanyang bibig ang salitang patay na ito. Pero yun talaga ang akala niya. Ipapaliwanag ko sa sasakyan. Umalis na tayo. Sambit ni Captain Alvarez. Sandali, Kapitan. Pwede bang alisin niyo muna ang poses ko?
nangangawit na ako rito. Isa pa tong packaging tape sa katawan ko para akong suman dito. Reklamo ni Magnus. Pasensya na, nakalimutan ko. Miss Kim, ikaw na bahala sa kanya. Hinagis nito ang isang susi kay Sabrina. Yes, Captain. Inalis naman ni Sabrina ang poses niya maging ang tape sa katawan niya. Tumayo si Magnus at inunat ang mga kamay. Sumunod ka na lang kapag tapos ka ng mag-warm up. Seryosong sabi ni Sabrina kay Magnus. Mabilis na hinawakan ni Magnus ang braso ni Sabrina. Nagtataka naman itong tumingin sa kanya. Ngumiti siya at hinila ito palapit. Natuod ito nang yakapin niya ng mahigpit. I'm glad you're alive, Sabrina. Nagkaroon muli ng buhay ang puso kong namatay nang makita ka at mahawakan. Thank you sa muling pagbabalik sa buhay ko. Madamdamin niyang bulong. Masaya siya ngayon dahil hindi na ito isang ilusyon. Nayayakap na niya ito na mahigpit ngayon. Huwag mo akong angkinin, Magnus. Kagabi mo pa yan sinasabi. Walang nagmamay-ari sa akin. Bigla namang tumingin dito si Magnus. Hinawakan niya ang magkabila nitong balikat. Kagabi? Nagkita tayo kagabi? Oo. Kasama ako ng mga pulis kagabi para iligtas ka sa mga nagtangka sa buhay mo. Sobrang lasing mo kaya siguro hindi mo matandaan. Bakit pa kasi lasing na lasing ka? Ikaw ba yung hinalikan ko kagabi? Umiwas naman ito ng tingin. No, isa sa mga pulis ang hinalikan mo. Tara na, naghihintay na si Kapitan. Ngumiti siya at inakbayan ito. Okay, so saan mo gustong mag-date? Tanong niya rito. Mabilis naman itong inalis ang braso niya. Hindi tayo mag-date, sira ulo ka. Mamamatay ka na't lahat-lahat, puro ka pa rin kalokohan at kung ano-ano agad ang iniisip. Hindi pa nga tapos ang problema, date agad ang gusto mo. Aasikasuhin pa natin ang tungkol sa memory card. Napasipal naman si Magnus nang marinig ang itinawag nito sa kanya. Katulad yon ng huli niyang narinig kagabi bago tuluyang mawalan ng malay. Sinadya niyang dumikit sa paglalakad ni Sabrina. Tumukwang siya rito at bumulong. Ikaw ang hinalikan ko kagabi, tama? Tinawag mo rin akong siraulo kagabi. Sinabi ng hindi. Natigilan ito nang biglang lumingon kay Magnus. Hindi naman inaasahan ni Magnus na napakalapit ng distansya ng mga mukha nila. Nalalanghap niya ang mabango nitong hininga. Ngumiti siya kay Sabrina at mabilis na hinalikan ng pisngin nito. Lumayo agad siya nang iangat nito ang kamao. Next time ko na lang uulitin yung kiss kapag walang taong nakapaligid sa atin. At yung date, pagkatapos na lang ng problema. Tumatawa niyang sabi. Tahimik lang si Sabrina na tila natuod. Tumakbo agad si Magnus patungo sa sasakyan ni Captain Alvarez. Nahagip pa ng kanyang paningin ang tatlong kasama niya sa sasakyan kanina bago iyon mahulog sa tulay. Nakaposas ang mga kamay ng tatlo habang mahigpit na binabantayan ng mga pulis. Ngumisi siya sa isa nang makita ang matalim itong tingin sa kanya. Isuot mo muna to, Mr. Antiquaire, para hindi ka lamigin. Iniabot ni Captain Alvarez sa kanya ang isang white shirt nang makapasok siya sa sasakyan nito. Tinanggap naman niya yon. Salamat sa damit, Captain. Mabuti na huli niyo yung tatlong yon. Sambit niya rito habang hinuhubad ang basa niyang damit. Yes, na-corner sila ng mga tao ko. Paano niyo nalaman na narito ako? Nagtataka niyang tanong. Sinusundan ka ni Miss Kim kapag wala siyang ginagawa. Nagkataon naman na nangyari ito habang nakasunod siya. Nagbibigay siya ng update sa akin kaya mabilis kaming nakaresponde. Natigilan si Magnus. Si Sabrina? Bakit niya ako sinusundan? Stalker na ba siya ngayon? Bahagyang tumawa si Captain Alvarez. Sinusundan ka niya dahil alam niya magiging target ka ng kalaban dahil sa memory card. Nagboluntaryo siyang tumulong sa amin para lutasin ang kaso. Nakita ko ang potensyal sa kanya kaya pumayag ako. Sa ngayon, kabilang siya sa mga amateur undercover agent ko. Undercover agent na siya ngayon? Yes, hanggang sa matapos ang kasong to, yun ang napagkasunduan namin. Sagot ni Captain Alvarez. Tumingin sa labas ng sasakyan si Magnus. Nakita niyang may kausap na pulis si Sabrina. Bahagya siyang dumukwang mula sa backseat patungo sa driver's seat. Kapitan, sinong tinutukoy mong kasama na nagligtas sa akin kagabi? Mahina niyang tanong.
Si Miss Kim ang tinutukoy ko. Bakit mo na itanong? Nagtataka nitong tanong. May kasama ba siya kagabi? Wala. Sabi niya sa akin, kaya na niyang pabagsakin yung dalawang lalaki. Sisiw lang daw yun sa kanya. Sagot ni Captain Alvarez. Umayos na upo si Magnus at malawak na ngumiti. Aminado siyang babaero siyang tao, pero hindi niya maiwasang kiligin ngayon. Kinikilig din pala ang mga lalaki. Nakangiti niyang sabi. Tumawa naman si Captain Alvarez. Mr. Anticlear, may nagpapakilig ba sa'yo ngayon? Kakaiba kasi ang ngiti mo. Meron, Kapitan. Kaya lang, wala yatang kilig sa katawan yun. Hindi mo lang siya kinikilig sa killer kong ngiti. Wala rin epekto sa kanyang kagwapuhan ko. Isa akong pinagpala sa kagwapuhan, pero pakiramdam ko, sobrang pangit ko kapag siyang tumitingin sa akin. May lahi yata siyang bato eh. Si Miss Kim ba ang tinutukoy mo, Magnus? Wala nang iba. Siya lang. Gusto ko na nga siyang gayumahin eh. Magkagusto lang sa akin. Nakangiti niyang sagot sa kapitan habang nakatingin kay Sabrina sa labas ng sasakyan. Ang ganda talaga niya. Sambit niya sa kawalan. Ibang klase pala magmahal ang isang Magnus Anticlear. Iiyak na naman ang panganay ko pag nalaman niya to. Umiiling na sabi ni Captain Alvarez. Bigla naman siyang bumaling sa kapitan. Nakangiti ito pero kinakabahan siya. Kapitan, wala akong ginagawa sa anak mo ah. Kung meron man, patawad. Hindi ko sinasadya. Paumanhin niya rito, pero tumawa lang ang kapitan. Mali ang iniisip mo. Taghanga mo ang panganay ko. At tuwing may balita tungkol sa'yo at sa nakakasama mong babae, umiiyak siya. Ang batang yun. Nasasaktan kahit hindi naman kayo magkakilala. Normal na yata yun sa mga teenager eh. Hanggang sa lumapit si Kapitan kay Magnus at may ibinulong. Mamaya, pwede ba tayong sekretong magpicture? Ipapakita ko sa anak ko. Sekreto lang naman. Siguradong matutuwa yun. Nakahinga naman ng maluwag si Magnus at tumango sa kapitan. Akala naman niya ipagbabayarin siya nito sa kanyang ginawa sa anak nito. Mabuti, teenager pa yun at tagahanga pala niya. Hindi siya pumapatol sa mga bata. Lalo na ngayon, bumalik na ang buhay niya sa katauhan ni Sabrina. Pakiramdam niya, kompleto na ang buhay niya ngayon. Maiba ako, Kapitan. Paano niyo pala nailigtas si Sabrina? Akala kasi namin, bangkay niya yung nasunog sa sasakyan. Curious na tanong niya sa Kapitan, matapos nilang lihim na magpicture para sa anak nito. Tauhan ko nakakita sa kanya. Undercover yun sa paligid ni Jap Santos. Nagkataon na naroon siya sa gate ng subdivision ng dukutin si Miss Kim. Sa gate? Kailan nangyari yun? Nakuha na ang buong atensyon ni Magnus sa usapan nila ni Kapitan. Around 11 ng gabi nung araw na namatay ang kanyang ina. Naroon ako ng oras na yun. Sinundan ko siya para iiwas sana kay Tito Jap. Bakit hindi ko siya nakita? Nagtataka niyang tanong. Inisip niya ang mga nakita sa gate ng araw na yun. Maliban sa gwardiya, wala na siyang nakita. Ah, meron pa pala siyang nakita. Ang itim na kotse. Oh God, she has been kidnapped using the black car. Naibulalas niya na may pagsisisi. Tama, yun nga ang sasakyan na ginamit sa pagdukot sa kanya. Nagliliyabang labas noon ang iwan ng mga dumukot kay Miss Kim. Nakuha siya ng tauhan ko bago pa sumabog ang sasakyan. Pinagtapat din ni Sabrina sa akin ng lahat maging ang tungkol sa memory card. Kaya pinalabas kong patay na siya para sa kaligtasan niya. Naglagay kami ng decoy sa nasusunog ng sasakyan. At ako humawak sa investigasyon nang sa ganon makontrol ko ang sitwasyon. Nagawa kong palabasin na patay na siya. Mahabang paliwanag ni Captain Alvarez. Nanlumo si Magnus nang malaman yun. Abot kamay na sana niya si Sabrina para tulungan, pero hindi niya nagawa. Don't blame yourself, Auntie Claire. Ang mahalaga, ligtas na siya ngayon at tumutulong siya sa kaso at sa kaligtasan mo. Salamat sa pagliligtas mo sa kanya, Kapitan. Sobrang nagsisisi ako noon dahil akala ko talaga nagpakamatay siya. At inisip ko na akala niya ay wala siyang karamay. Ang hindi niya alam, handa akong makinig sa kanya at samahan siya sa mga problema niya at bighati. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Trabaho ko yun. Isa pa, malakas si Miss Kim. Hindi siya basta nagpapatalo. Nahinto ang usapan nila nang pumasok sa kotse si Sabrina. Umupo ito sa backseat katabi niya.
Malawak nang umiti si Magnus nang humagod ang tingin nito sa katawan niya. Umayo siya ng upo at sinadyang ipakita rito ang perpektong hulma ng kanyang katawan. Inirapan naman siya ni Sabrina kaya malakas siyang tumawa. Hindi ka na talaga isang ilusyon, May Sabrina. Sambit niya bago isuot ang tuyong damit. Miss Kim, meron tawag dyan sa paper bag. Gamitin mo muna yon. Nakangiting sabi ni Captain Alvarez kay Sabrina bago nito paandarin ang sasakyan. Kinuha iyon ni Sabrina at binalot sa basa nitong katawan. Kapitan, pwede mo bang itaas ang aircon? Naiinitan kasi ako. Hiling ni Magnus. Sinunod naman ni Captain Alvarez ang hiling niya. Napangisi siya nang hapitin ni Sabrina ang towel sa katawan. Sinadya niyang hilingin yon para lamigin si Sabrina. May Sabrina, kung nilalamig ka, libre ang body heat ko. Pwede kang yumakap sa akin. I don't mind kahit buong biyahe kang nakayakap sa katawan ko. Pasimple niyang presinta dito. Kaya kong tiisin ang lamig. Masungit nitong sagot. Okay, ikaw rin, baka sipunin ka at magkasakit. Wala namang bayad ang pagyakap sa akin eh. Basta ikaw, libre na. Nakangiting umiiling naman si Captain Alvarez sa kalokohan ni Magnus. Nasaan ang memory card? Imbes ay seryosong tanong ni Sabrina kay Magnus. Prente namang umupo si Magnus at ngumiti kay Sabrina. Naibigay ko na sa mga polis. Nagtaka siya nang magpalitan ng tingin si Captain Alvarez at Sabrina gamit ang rear view mirror. Sinong polis ang pinagbigyan mo, Mr. Anticlair? Singit ni Captain Alvarez sa usapan ng dalawa. Si Chief Mike Torres. Biglang inapakan ni Captain Alvarez ang preno ng sasakyan. Kapitan, bakit bigla mo hininto ang sasakyan? May dabunggo ka ba? Tanong ni Magnus. Nagtaka si Magnus nang makita ang problemadong itsura ng kapitan. Malaking problema to, Magnus. Sambit nito at malalim na bumuntong hininga. Bumaling naman si Magnus kay Sabrina at nagtatakang nagtanong. Anong problema, May Sabrina? Seryoso itong tumitig sa kanya. Nalinlang ka, Magnus. Si Chief Mike Torres at Job Santos ay magkasabot sa mga illegal na gawain. Chapter 14. Masayang nagtatawanan si Chief Mike at Chap sa opisina ni Chap. Kaagad itong pinuntahan ni Mike nang makuha ang memory card kay Magnus. This toast is for you, kumpare. Nakangiting sabi ni Chap kay Mike. Problem solved, kumpare. Cheers! Magkasabay uminom ang dalawa. Muli silang tumawa pagkatapos uminom. Ito ang nagbibigay ng malaking problema sa'yo, kumpare. Ikaw nang bahalang sumira sa bagay na yan. Malinis at walang abariya ko yung nakuha sa Anticlair na yon. Madali naman pala yung maatuwi. Puro gwapo lang pero walang utak. Sambit ni Mike. Ibinigay nito ang memory card kay Jap. Pangising-ngisi at pailing-iling si Jap na tinanggap yon. Salamat. Salamat, kumparing Mike. Dahil sa'yo, wala nang ebidensya magpapatunay sa ginawa kong krimen. Magpapatuloy na ang ating operasyon, kumpare. Tama. Matatalo na natin ng Big Boss na akala mo kung sino ko makautos. Kung kilala ko lang siya, matagal ko na siyang tinapos. Nagigigil na sabi ni Mike. Hindi talaga ito pabor sa pamumuno ng Big Boss. Ayaw nito ng inuutusan, pero dahil mas mataas ang posisyon ng Big Boss, wala itong magagawa kundi sumunod. Huwag kang mag-alala, kumparing Mike. Darating din tayo sa puntong yan. Kahit saan pa siya magtago, mahahanap natin siya. Tatalunin at kukunin natin ang buong kontrol sa organisasyon. Muling nagtawanan ng dalawa sa maganda nilang plano laban sa Big Boss nila. Cheers, kumpare! Para sa nalalapit nating tagumpay. Masayang anunsyo ni Mike. Pansamantalang naantala ang kasiyahan ng dalawa nang pumasok ang sekretarya ni Jap. Sir, a particular person from Diomedes Company is here. He wants to see you. Magalang nitong sabi. Let him in. Nakangiting sagot ni Jap sa babae. Umalis naman ang sekretarya para papasukin ng panauhin. New client? Tanong ni Mike. Yes, a big client. Nakangiting sabi ni Jap. Halata ang labis na kasiyahan sa boses nito. Sir, he's here. Muling sabi ng sekretarya ni Jap nang makabalik.
Tumayo si Jap at sinalubong ang panauhin. Mr. Santos, nice to meet you. My name is Carl Bautista from the Medis Company. Pagpapakilala ng lalaki habang nakalahad ng kamay dito. Nice meeting you too, Mr. Bautista. Please take a seat. If you don't mind, is it fine that my friend is here? He's also interested with the proposal we'll be discussing later. Tanong ni Jap. Ngumiti naman si Carl. Not at all, Mr. Santos. Besides, he's also my target. Nagulat ang dalawa nang itaas nito ang dalang briefcase. Sa gilid noon nakalabas ang dulo ng isang baril. Unang pinaputukan ni Carl si Mike nang bunutin nito ang baril sa baywang. Mabilis na bumagsak ang chip na tinamaan nito sa dibdib. Sinunod nito si Jap nang kumilos ito para kumuha ng armas. Bumagsak din ito sa sahig. Boss, I got the memory card from them. Pagbibigay report ni Carl sa kabilang linya. Good. Proceed with our real business. Utos dito ng nasa kabilang linya. Roger that, big boss. At mabilis nitong ginawa ang sinabi ng kausap sa earpiece. Samantala, napuno ng pagtataka at pangamba si Magnus dahil sa sinabi ni Sabrina. Ngayon niya naisip ang posibilidad na kasabot si Mike Torres sa tangkang pagpatay sa kanya. Sigurado ba kayo? Baka nagkakamali lang kayo. Paano sila magiging magkasabwat? Muling tanong ni Magnus kay Captain Alvarez. Nagpatuloy ang kapitan sa pagmamaneho bago sumagot. Si Aquilo ang isa sa magaling kong undercover agent. Nalaman niya ang koneksyon ng dalawa nang makita niya mismo si Chief Mike Torres sa isang operasyon ni Jap Santos. Malaking sikreto ang nasaksihan ni Aquilo, pero kapalit nun ang buhay niya. Malungkot na sabi ni Captain Alvarez. Jeez, I did a terrible mistake. Ang buong akala ko mapagkakatiwalaan siya, ayon na rin sa best friend kong si Ken. Pagsisisi ni Magnus. Naghinala siya kay Captain Alvarez, pero ang totoo palang kalaban ay ang taong pinagkatiwalaan niya. Nangyari na ang lahat. Ang magagawa na lang natin ay itama ang pagkakamaling yun. Muling sabi ni Captain Alvarez. Pero paano? Baka sa oras na to, sinira na niya ang memory card. Ano bang pangahawakan natin laban sa kanya? Problemadong tanong ni Magnus. Huwag mo nang isipin yun, Mr. Undeclared. Problema na naming mga pulis yun. Sa ngayon, dadalhin ko muna kayo sa ligtas na lugar. Paano ang tungkol sa memory card? Yun ang magdidiin sa kanila, di ba? Muli niyang tanong. Huwag kang mag-alala. May hawak akong ebidensya laban sa kanila. Hindi lang ako makakilos dahil hinaharang ni Chief ang bawat galaw ko. Pero ngayon, sisiguraduhin kong magbabayad sila sa mga ginawa nilang kasalanan. Lumapit si Magnus kay Sabrina. Walang paalam niya itong niyakap. Ano bang ginagawa mo, Magnus? Bitiwan mo nga ako. Naiinis nitong sabi habang itinutulak siyang pilit. Hindi niya hinayaan na makawala ito sa mga bisig niya. May Sabrina, nangihina ako sa nangyari. Malaking kasalanan ang ginawa ko. Hayaan mo muna akong mag-charge sa pamamagitan ng pagyakap sa'yo. Kailangan ko ng enerhiya para labanan ang lahat ng to. Madrama niyang sabi. Pinasukan ba ng tubig ang utak mo? Hindi ka polis para problemahin ang krimen nila. Malakas ang team ni Captain Alvarez. Kaya nilang lutasin yun. Sagot nito sa kanya at pilit pa rin siyang tinutulak. Dinagdagan ko ang trabaho nila. Kasalanan ko kung bakit tatagal pa ang trabaho nila. Malungkot niyang sabi. Huminga ng malalim si Sabrina. Lihim naman siyang umiti nang hindi na siya nito tinutulak. Mas inilapit niya ang katawan nito sa kanya. Bitiw na, Magnus. Muli nitong sabi makalipas ang ilang minuto. Hindi pa ako fully charged, may Sabrina. 50% pa lang. Magnus, isa. Makakatikim ka talaga sa akin. Banta nito, pero ngumiti lang siya. Makakatikim ba ng halik? Pabor ako dyan. Para naman maramdaman ko ng ayos ang labi mo sa akin. Tapos, aray! Sigaw niya nang kagating nito ang dibdib niya. Bigla siyang lumayo rito at hinaplos ng nasaktang dibdib. Nakakadalawa ka na ha. Kapag akong kumagat dyan sa... Saan? Bulyaw nitong putol sa sasabihin niya. Umiti naman si Magnus rito. Pinapungay pa niya ang mga mata at nagpa-cute kahit cute na siya. Sa lips mo, baby.
Kumindat siya rito, pero inirapan lang siya ni Sabrina. Narinig naman niya ang tawa ni Captain Alvarez. Kapitan, paano po ba makuha ang isang babae tulad nitong katabi ko? Ang lapit niya sa akin pero hindi ko pa rin siya maabot. Ano bang panungkit ang pwede kong gamitin para masungkit ang puso niya? Tiyaga lang, Mr. Anticlair. Makukuha mo rin siya. Nakangiti nitong sagot. Narinig mo yun, Sabrina. Idadaan kita sa tiyaga. Makukuha ko rin ang puso mo. Buong kumpiyansa niyang sabi. Sira ulo. Masungit naman itong sagot, sabay irap. Nang makarating sa tinutukoy na tirahan, umalis agad si Captain Alvarez pagkahatid kay Magnus at Sabrina. Wow! Mukhang pinapaboran ako ni Kapitan ha. Solo natin ang bahay. Masayang sabi ni Magnus. Hindi tayo solo rito. Quarter to ng mga undercover agent ni Captain. Wala lang sila ngayon dahil may mission sila. Sagot ni Sabrina. Magpahatid ka ng damit sa mga kaibigan mo. Wala akong ibibigay na damit sa'yo rito. Dugtong nito bago pamasok sa isang silid na naroon. Lumapit naman si Magnus sa telepono. Wala siyang ideya kung nasaan ang kanyang phone kaya telepono na lang ang gagamitin niya para makontak ang mga kaibigan. Hindi pa naman niya kabisado ang phone number ng dalawa pero kabisado niya ang numero sa bahay ng mga ito. Una niyang kinontak si Jude pero walang sumasagot sa bahay nito. Sunod naman niyang kinontak si Ken. Hindi niya sigurado kung nasa bahay ito sa ganoong oras, pero sana naroon ang kaibigan. Tulad sa bahay ni June, wala rin sumasagot sa bahay ni Ken. Napangiti siya nang maisip ang isa pang numero na kabisado niya. Isang ring pa lang ay may sumagot na roon. Hello? Lumawak ang ngiti ni Magnus nang marinig ang boses ni Vanna, ang panganay na anak ni Don at Vander. Hello baby, where's mommy? Tanong niya sa bata. Ninong, wala po si mommy. Umalis po sila ni daddy. Si Yaya lang po ang kasama namin dito ni Von. Ninong, kailan ka po pupunta rito? Miss ko na po ang mga flowers na binibigay mo sa akin. Pati po, miss ko na rin ang pamamasyal natin sa park. Isama po natin si Von kapag namasyal tayo ulit. Tapos po, baby. Putol niya sa sinasabi ng bata. Baka hindi sila matapos sa dami ng sasabihin nito. Po? Pasensya na, baby. May gagawin pa kasi si Ninong eh. Susuyuin ko pang magiging ninang mo. Ibababa ko na ha. Talaga po? Nailayo ni Magnus ang telepono sa tenga ng sumigaw ang bata. Oo, baby. Babawi na lang si Ninong ha. Bye. I love you, baby girl. I love you too, Ninong. Bigyan niyo po ako ng baby sister ni Ninang ha. Bye-bye po. Nasamit si Magnus sa sinabi ng bata. Lalo pat nakita niyang lumabas sa silid si Sabrina. Kaagad lumikot ang isip niya habang nagpe-play sa kanyang utak ang sinabi ni Vanna. Ngumiti si Magnus kay Sabrina bago ibaba ang telepono. What's with your creepy smile, Magnus? You look like a predator trying to eat his prey. Mas lumawak ang ngiti ni Magnus sa sinabi ni Sabrina. You look hot with those clothes on. What uniform is that? Are you working? Where? What job? Tanong niya at tukoy sa suot nitong damit na parang white military uniform. It's a bouncer uniform in my new working place. Namilog ang mga mata ni Magnus. Bouncer ka ulit? Hindi ko tumigil sa trabahong yun. Why would I? Ang mga drug lord nga hindi tumitigil sa illegal na trabaho. Ito pa kayang legal? Kailangan ko ng trabaho. Ikaw, wala ka bang trabaho? Deserve ko ang bakasyon, kaya nagbakasyon ako for 2 months. Magluluksa sana ako sa pagkawala mo, pero dahil narito ka na, hindi ako haalis sa tabi mo. Sayang ang bakasyon ko kung hindi ko gagamitin sa panunuyo sa'yo. Nakangiti niyang sabi. Seryosa namang tumingin si Sabrina sa kanya. Napalunok pa siya nang maalala ang una nilang pagkikita 2 years ago. Humakbang ang babae palapit, kaya umatras si Magnus. Sa kakaatras niya, napaupo na siya sa sofa. Pinatong nito ang isang paa sa sofa at inangat ang mukha niya gamit ang daliri nito. Pinagtitripan mo ba ako, Magnus? Kung oo, hindi ako natutuwa. Seryoso nitong sabi. Kung hindi, anong gagawin mo? Seryoso niyang tanong. Sinalubong niya ang intensidad ng tingin nito.
Sandali itong tumahimik, pero nagulat si Magnus nang masilayan ang ngiting bumihag sa kanya. I'll beat you hard if you make me cry. Parang nabingi si Magnus sa sinabi ni Sabrina. Totoo ba ang narinig niya? O baka isa na namang ilusyon yun? Bumalik siya sa realidad nang marinig ang tunog ng pintuan. Wait, Sabrina! Saan ka pupunta? Habol niya rito. Hindi man lang niya naramdaman na umalis na ito sa harapan niya. Magtatrabaho. Tipid nitong sagot. Pwede bang sumama? Walang magdadala ng damit ko eh. Hindi ko makontak ang mga kaibigan ko. Malambing niyang hiling. Okay. Mabilis namang lumapit si Magnus kay Sabrina. Niyakap niya ito at binuhat. Thank you, my Sabrina. Nakangiti niyang sabi. Hey, put me down. Saway nito sa kanya. Binaba naman niya ito at mabilis na hinalikan sa labi ang dalaga. Sira ulo ka. Bakit mo ko hinalikan? Naiinis nitong tanong. Bahagya siyang lumayo rito nang makita ang nakakuyom ang kamay ni Sabrina. Sorry na. Promise, I won't make you cry. Nakangiti niyang sabi. Bahagyang namula ang pisngi ni Sabrina at umiwas ng tingin. Tahimik itong naglakad palabas. Napatalo naman siya sa tuwa kasabay ng mahinang yes nang maisahan niya ito ng halik sa labi. Akala niya ay susuntukin siya ni Sabrina. Buti na lang at hindi. Kaya natatawang sinabi niya sa isip na baka ulitin niya ulit ang strategy na yun. Chapter 15. Sumisipo na naghanap ng susuotin si Magnus sa kanyang dressing room. Dumaan siya sa ahensya kung saan siya nagtatrabaho para magpalit ng damit. May mga naiwan siyang damit doon for emergency purposes. On the way ang ahensya sa trabaho ni Sabrina. Nagpadaan siya roon bago ito pumasok sa trabaho. Susunod naman siya roon sa bagong trabaho nito para makasama ang dalaga. Totoo ang sinabi niya dito. Hindi niya sasayangin ang bakasyon para lang sa wala. Seryoso siyang makuha ang loob ng dalaga. Pwede na to. Tukoy niya sa nakuhang casual attire sa dressing room. Naligo na rin siya sa shower na naroon kanina. Kahit ano naman ang isuot ko, guwapo pa rin ako. Nakangiti niyang puri sa sarili habang nagpapalit ng damit. Naghanap siya ng ATM card sa drawer na pwede niyang gamitin. Ang alam niya, meron siyang itinatago roon in case of emergency purposes. Napangiti si Magnus nang makita ang isa niyang card doon. Nang damputin niya yon, napansin din niya ang nakatuping papel sa gilid. Kinuha niya yun at binuksan. Sulat pala to ng mami ni Sabrina. Naiwan ko pala to nung nag-file ako ng vacation leave pagkatapos ng aksidente ni Sabrina. Tamang-tama. Ibibigay ko na to sa kanya para siya na ang una makabasa nito. Isinilid niya yon sa bulsa ng kanyang pantalon. Pero may maliit na papel na nalaglag mula sa sulat. Pinulot niya yon. Pangalan ng lugar ang nakalagay sa papel. Medios Lighthouse? Pamilyar sa akin ang lugar na to ah. Sambit niya habang iniisip kung saan yun narinig. Ah, alam ko na. Dito nagtatrabaho si Sabrina ngayon. Nakangiti niyang bulalas nang maalala ang lugar. Ngunit nagtaka siya kung bakit naroon ang address. Tiningnan niya ang likuran ng papel. May nakasulat din doon na nagbigay ng labis na kaba sa kanya. Diomedes Organization Main Headquarters? God, dapat kong puntahan si Sabrina. Delikado para sa kanyang lugar na yun. Nagmamadali siyang lumabas sa dressing room. Nakasalubong naman niya ang kapwa modelo na may hawak na susi. Peter, tawag niya rito. O Magnus, akala ko ba nasa bakasyon ka? Anong ginagawa mo rito? Tanong ito sa kanya nang makita siya. Pwede bang hiramin ko ang sasakyan mo? Ibabalik ko rin, emergency lang. Tumingin ito sa hawak na susi at sa kanya. Walang problema. Kaya lang, ayos lang ba sa'yo? Oo, ayos lang sa akin. Basta makarating ako sa pupuntahan ko. Nagmamadali niyang sabi. Sige, mag-iingat ka. Hinagis nito ang susi sa kanya. Sinalo naman niya yon. Salamat pare, I owe you one. Sambit niya rito. Pagarating sa parking lot, pinindot niya ang key button sa hawak na susi para malaman kung nasaan ang sasakyan nito. Namutla siya nang makita ang isang mamahaling motorsiklo. Pinagpapawisan siya habang lumalapit sa sasakyan. Bumabalik sa alaala niya ang phobia sa motor. Alam ng mga katrabaho niya ang sakit niya na yon.
Ngayon niya napagtanto kung bakit tila hindi makapaniwala si Peter kanina. Namuo ang pawis sa kanyang noo nang hawakan niya ang motorsiklo. Pumikit siya para alisin sa kanyang isip ang imahe ng nangyaring aksidente noon. Dahilan ng pagkamatay ni Marga, ang bunso at nag-iisa nilang kapatid na babae ni Magnum. Hanggang sa bigla na namang gumuhit sa isip niya ang masakit na nakaraan. Naririnig na niya ang masayang boses ng kapatid habang angkas niya ito sa bagong bili niyang motor noon. Kuya Magnus, faster! I love this feeling riding your motorbike. I feel like I'm a bird. I'm flying, kuya! Paborito nitong umangkas sa kanyang motor at maramdaman ng preskong hangin sa kanilang lugar. Ngunit isang aksidente ang nangyari nang mawalan ng preno ang isang truck. Diretso sila nitong sinalpok sa intersection. Sugatan siya, habang si Marga naman ay dead on arrival sa ospital. Matapos alalahanin ang nakaraan, ay nabitiwan ni Magnus ang motorsiklo ni Peter nang maalala ang nangyari kay Marga. Lumayo siya roon na parang napapaso. Hindi siya mapakali. Nag-aalala siya kay Sabrina, pero natatakot siyang sumakay sa motor. Damn it! What should I do? Tumingin siya sa paligid. Umaasa siyang may palis na sasakyan na maaari niyang pakiusapan na ihatid siya kung saan nagtatrabaho si Sabrina. Ngunit sobrang tahimik sa parking lot. Mayroong ilang sasakyan doon, pero wala na siyang oras para hanapin ang may-ari niyon sa loob. Paulit-ulit siyang huminga ng malalim. Pinakalma niya ang sarili. Kahit nanginginig, pinilit niyang sumakay sa motor. Ilang ulit pa siyang bumuntong hininga bago pa andarin ang motorsiklo. Para sa kaligtasan ni Sabrina. Determinadong sabi niya sa sarili. Sa tuwing iniisip niya na wala siyang nagawa noong una itong napahamak, lumalakas ang loob niya para hindi na yun maulit pa. Nagalak si Magnus nang muling bumalik ang pamilyar na kasiyahan habang nagmumotor. Napangiti siya nang maalala ang nakangiting mukha ni Marga. Marga, Kuya Magnus is back riding a motorcycle. Please be happy for me, little sis. Binilisan ni Magnus ang pagmamaneho para makarating agad sa kanyang pupuntahan. Nang makarating sa bar, pumasok agad siya sa loob para hanapin si Sabrina. Masyadong marami ang tao sa paligid kaya nahihirapan siya. Hindi naman siya pwedeng magtanong sa mga tao roon. Hindi niya alam kung sino ang normal na worker sa mga tauhan ng organisasyon. Mas lalong delikado kung malalaman ng organisasyon na buhay pa si Sabrina. O mas malala kung nahulog sa bitag ng mga ito si Sabrina. Magnus, tol! Tumingin si Magnus sa tumawag sa kanya. Nakita niyang papalapit si Ken. Bakit ka narito? Hindi mo man lang ako sinabihan na pupunta ka rito. Kasama mo ba si Jude? Ken, mabuti narito ka. Tulungan mo akong hanapin si Sabrina. Bulong niya rito. Iniiwasan niyang may makarinig sa pag-uusap nila. Sabrina? Magnus naman. Lasing ka ba? Ang aga pa. Mukhang kararating mo lang naman. San ka ba uminom at parang nagdedeliryo ka na naman? Nakangiti nitong tanong. Tol, Sabrina is alive. Tulungan mo akong hanapin siya sa paligid. Nasa panganib siya. Natataranta niyang paliwanag para maniwala ito. Seryoso ka ba? Baka panaginip po lang yan. Naroon tayo nung ilibing siya. Paano pa siya mabubuhay sa sunog niyang katawan at ibinoon pa sa lupa? May superpowers ba siya? Ipapaliwanag ko ang lahat kapag nakita natin siya. Tulungan mo muna ako. Bumuntong hininga si Ken. Ano pa bang magagawa ko? Doon ka, ako dito. Magkita na lang tayo dito mamaya. Pagpayag nito. Salamat, Ken. Tinapik niya ang balikat nito bago muling hinanap si Sabrina. Saka na lamang din niya sasabihin dito ang tungkol kay Chief Mike. Samantala, nabunggo ni Sabrina ang isang lalaki paglabas niya sa bathroom. I'm sorry, miss. Oh my God. Sabrina? You're alive? Gulat na sabi ng lalaki nang makilala siya. David. Walang gana niyang bati sa lalaki. How come you're... Sorry. Pasensya na kung nabunggo kita. Nahihiya nitong paumanhin at hindi maituloy ang dapat sabihin. It's fine. Sagot niya. Nagpatuloy siya sa paglalakad pero pinigilan siya nito. Wait. Pwede ba tayong mag-usap? May trabaho ako, David. Inalis niya ang kamay nito sa kanyang braso. Please, kahit 5 minuto lang.
May gusto lang akong sabihin sa'yo. Pakiusap nito. Okay, make it faster. May gagawin pa ako. Nagtungo silang dalawa sa bakanting table kung saan wala masyadong tao. Magkatapat silang umupo ni David. Drinks? Offer nito sa kanya. Don't bother. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin at marami pa akong gagawin. Umayos na upo si David at matamang tumingin sa kanya. About us. Kung uungkatin mong nakaraan, huwag ka na mag-abala pa, David. Wala na yun sa akin. Putol niya sa sasabihin nito. I'm sorry sa nagawa ko, pero hindi ko yun pinagsisihan. Tumaas ang isang kilay ni Sabrina sa sinabi ni David. So, hindi ka nagsisisi na niloko mo ko? Seryoso niyang tanong. No, I mean, yes. Oh my God, I'm nervous. I'm sorry. Mas umangat ang pagkakataas ng kilay ni Sabrina nang lumambot ang boses nito. Ganito kasi yun, girl. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo yung tungkol sa akin. Nahihirapan ako makipaghiwalay sa'yo dahil ayokong masaktan ka. Then, humingi ako ng tulong sa friendship kong si Jane. Pinalabas namin na may relasyon kami para... You're a gay? Muli niyang putol sa gusto pa nitong sabihin. Yeah. Nakatungo nitong pag-amin. Okay, be happy. Bali wala niyang sagot at tumayo na. Wala nang issue sa kanya kung ano pa ito. Tapos na silang dalawa. Thank you, Sab. Mabuti sinunod kong sinabi ni Jade na magtapat sa'yo. Matagal na niya itong sinasabi sa akin na ipagtapat sa'yo ang lahat. Nahihirapan na raw siyang asarin ka. Hindi ka naman daw naaapektuhan. Para lang daw siyang nangaasar sa estatwa. Gusto rin niyang mag-sorry sa mga nagawa niya. Hindi lang niya nagawa sa personal dahil lang alam niya wala ka na. Nakangiti nitong sabi. Hindi na siya sumagot at nagpatuloy sa pag-alis. Wala naman siyang paki sa mga ito. Salamat at buhay ka. Nagkaroon ako ng chance na mag-sorry sa'yo sa personal. Mag-iingat ka palagi, Sabrina. Pahabol nitong sabi habang palayo siya rito. Sab, tawag ka sa office. Tawag ng isa niyang kasama. Sa halip na pumunta sa kanyang pwesto, lumiko siya sa daan patungo sa opisina ng bar owner. Tatlong beses muna siyang kumatok bago buksan ang pinto. Nakangiti siyang sinalubong ng bar owner. Bahagya siyang yumuko bilang paggalang dito at binati ang lalaki. Sir Ken. Sa kabilang dako, huminga ng malalim si Captain Alvarez habang pinagmamasta ng inabutan sa opisina ni Jap Santos. Nang madali siyang umalis kanina nang natanggap ang tawag ng isa niyang kasama. What is this, Captain Alvarez? Bakit narito ang grupo mo? Bakit may mga media? Paalisin mo sila. Galit na sabi ni Chief Torres nang magkamali ito mula sa sleeping bullet. Ganoon din ang reaksyon ni Jap Santos nang magising. Nagtataka itong tumingin sa paligid. Nagunahan naman sa pagtatanong ang mga reporter. Hinarang ang mga ito ng mga pulis. What's happening? Naguguluhang tanong ni Jap. Damputin si Jap Santos. Utos ni Captain Alvarez sa mga kasamahan. What are you doing, Captain? Galit na sigaw ni Chief Torres nang lumapit dito ang kapitan. Nakangiting ipinakita ni Captain Alvarez ang posas. You are under arrest, Chief Torres. You have no right to arrest me without any valid evidence. Look there, Chief. Puto ni Kapitan sa sasabihin nito. Kanina pa namin pinapanood ang magandang palabas na yon habang natutulog kayo. Magandang ginampanan mong role sa pelikula. Isa kang magaling na supporting actor. Kaya lang, sa kulungan kayo magdiriwang para sa tagumpay ng pelikula. Labag kasi sa batas ang ginawa nyo. Nanlaki ang mga mata ni Chief Torres nang makita ang kasalukuyang balita sa telebisyon. Evidences are exposed. You can't escape from your crime, sir. Walang nagawa si Chief Torres nang ilagay ni Captain Alvarez ang posa sa magkabila nitong kamay. Inilabas naman ito ng mga pulis habang ang iba ay pumipigil sa mga reporter. Muling tumingin sa telebisyon si Captain Alvarez. Umahanga siya sa taong gumawa ng paraan para maihayag ang krimen ni Jap Santos at Chief Torres sa lahat. Ginamit nito ang social media para hindi makatakas ang dalawa. Whoever you are, thank you for helping us. Pasasalamat ni Kapitan habang nakatingin sa telebisyon. Chapter 16. Sir Ken, bati ni Sabrina sa bar owner. Ngumiti ito sa kanya. Please take a seat.
Paanyayan ito sa kanya na pinaunlakan niya. Napansin ni Sabrina na may kakaiba sa ngiting pinapakita nito ngayon. Tila may ibig sabihin sa likod niyon. Sabrina Kim, you know what place this is, right? Bahagyang natigilan si Sabrina. Hindi maaaring ma-expose ang cover niya ng ganoon kaaga. Hindi pa sapat ang mga impormasyong nakukuha niya sa lugar. Kailangan pa niya ng masusing investigasyon para malaman kung sino ang big boss ng Diomedes Organization. Tinanggap kita rito para magtrabaho, pero ibang layunin ng pagpunta mo rito. Tama? Hindi sumagot si Sabrina. Nanatili siyang nakikiramdam sa paligid. Tumayo si Ken. Nakalagay sa bulsa ng pantalon ang isa nitong kamay habang pinaglalaruan ng isang ballpen sa kabila. Tumigil ito sa likod ng inuupuan niya. Bahagya itong dumukwang sa kanya. Itinutok nito sa leeg ang hawak na ballpen. Lumabas doon ang isang pataling. Anong gagawin mo ngayong exposed na ang cover mo sa mismong big boss? Nanatiling kalmado si Sabrina kahit nagulat siya sa revelasyon nito. Ang alam niya ay naroon sa lugar na yun ng big boss. Pero hindi niya inaasahan na kaibigan ito ni Magnus. Ano kayang magandang gawin sa'yo? Pahirapan muna bago patayin? O patayin agad? Boring naman kung papatayin kita ng walang hirap. Napakadali nun. Kung plano mo akong patayin, hindi mo na ako ipapatawang dito. Nagkalat ang mga tao mo sa labas. Isang utos mo lang tapos ang problema mo. Anong kailangan mo sa akin, Big Boss? Seryoso at walang kabanyang tanong. Marami itong pagkakataon para patayin siya. Ito ang unang nakaalam na buhay siya maliban sa grupo ni Captain Alvarez. Nakausap niya ito nang mag-apply siya sa trabaho. Hinayaan lang siya nitong magpakalat-kalat sa teritoryo nito habang paminsan-minsan niyang sinusundan si Magnus. Naroon din ito sa tuwing pinupuntahan niya si Magnus sa pag-aakalang magpapakita ang Big Boss dahil sa memory card. Alam niyang magiging target si Magnus dahil doon. Buong akala niya, sinabi rin nito ang totoo kay Magnus. Pero hindi. Hindi nito sinabi na buhay siya. Hinayaan lang siya nitong kamilos na parang wala itong pakialam sa ginagawa niya. Tumawa si Ken. Inalis nito ang patalim sa leeg niya at naglakad patungo sa harap niya. Umupo ito sa upuang kaharap niya. Kung pagmamasdan niya itong mabuti, wala sa itsura ni Ken ang pagiging big boss ng illegal na organisasyon. Maamo ang mukha nito na parang hindi gagawa ng masama. Public figure pa kaya hinahangaan ng mga tao. Kakaiba ka talaga. Matalino at matapang. Yan siguro na gusto ni Magnus sa'yo. Ang kaibigan ko ngayon, sobrang nag-aalala sa'yo. Hinahanap ka niya sa labas, pero bago mo siya puntahan, may ibibigay ako sa'yo. Tumayo ito at umikot sa mesa. Binuksan nito ang drawer at kinuha ang isang folder. Inilagay nito yon sa mesa. Kunin mo. Sambit nito sa kanya. Kinuha yun ni Sabrina at binuksan. Namilog ang mga mata niya nang makita ang laman niyon. Ito ang... Yan ang mga kailangan mo. Mga impormasyon tungkol sa Diomedes Organization. Nakangiti nitong putol sa sasabihin niya. Bakit mabinibigay sa akin to? Huminga ito ng malalim at marahan na naglakad. Tumigil ito sa harap ng glass wall. Nakatanaw ito sa mga gusali sa labas. Diomedes Organization is a rightful organization before. Maayos itong pinamunuan ng Lolo Diomedes ko. Pero nang mawala siya, napunta sa akin ng pamamahala. Nagkaroon ito ng lamat. I'm not a good leader at aminado ako ron. May mga nakapasok na hindi dapat. Maraming krimen ang nangyayari sa loob ng organisasyon. Taliwas sa kawang gawa nitong layunin noon. Hindi na ito katulad ng dati. Ang magagawa ko lang bilang pinuno ay linisin ang mga kalat. Kwento nito bago maling humarap sa kanya. Umupo ito sa swivel chair. Matagal ko na itong plano, pero wala akong sapat na ebidensya. Nang malaman ko ang tungkol sa memory card, nagkaroon ako ng pag-asa. Carl is my man in Ace Team. Leader nila si Aquilo na isang NBI agent. The rest of the members ay tauhan ni Chef Santos na nagtangka sa buhay niya ni Magnus. Pareho ang layunin ni Aquilo at Carl sa grupong yun, pero magkaiba sila ng pinagsisilbihan. In short, pareho kami ng layunin ni Captain Alvarez, ang mahuli si Jap Santos. Hindi lang siya makakilos dahil may mga kasabot si Jap sa pulisya. Hindi ko inaasahang si Tito Mike pala yun. Hindi talaga nag-iisip si Tito Mike. Sa kagustuhan niyang makuha agad ng memory card,
Ito mismo ang nagtungo sa bahay ni Magnus. Pagkatapos, pumunta siya kay Jap at ibinigay ang memory card. Hindi niya alam na may sumusunod sa kanya. Naturingan na alagad ng batas pero siya pang gumagawa ng krimen. Pinsan pa naman siya ni Dad. Umiiling nitong sabi. Bigla tuloy niyang naalala noong nagpunta siya sa presinto para ibigay ang memory card kay Captain Alvarez. Kaya pala mabilis siyang nasundan ng kalaban ay dahil yun kay Chief Torres. Nasaan na ngayon ang memory card? Kailangan ko rin yun. Huwag kang mag-alala. Pinakilos ko na si Karn. Pinabawi ko ang memory card at inilagay sa social media ang laman nun. Sa ngayon, baka hawak na ng pulisya si Tito Mike at Jap. Bahagyang natahimik si Sabrina. Iniisip niya kung anong gustong mangyari ni Ken ngayon. Ibinigay nito ang mga impormasyon na gusto niya at sinuplong sa mga pulis si Jap Santos. Sigurado siyang may kapalit yun. Kung nagtataka ka sa mga ginawa ko, may kapalit yun. Tama siya sa iniisip. Mahihingin nga itong kapalit. Anong kapalit? Itago mo ang katauhan ko bilang Big Boss. Total, wala naman sa miyembro ng organisasyon ang nakakakilala sa akin, maliban kay Karn. Ibig sabihin, dalawa na kayong may alam nun. Pagkatapos, tuluyan yung buwagin ng Diomedes Organization. Gusto ko na ng tahimik na buhay kasama ang mahal kong si Christine. Hindi ko kailangan ng organisasyon. I'm not struggling in life. I have my own business and modeling jobs. Kaya gusto kong tulungan mo akong mabura sa mundo ang organisasyon. Deal? Hindi agad makapagbigay ng desisyon si Sabrina. Wala siya sa posisyon para makipag-deal. Ang gusto lang niya ay bigyan ng hostisya ang pagkamatay ng ama at makulong si Jap Santos. Kailangan ko na ang sagot mo, Sabrina. Alalahanin mo, may naghahanap sa iyo sa labas. Kakaibang mag-alala ang isang yun. Naghahanap ng ibang babae. Ikaw rin, baka maunahan ka ng iba. Nakangisi nitong sabi. Hindi siya nagpa-apekto sa sinabi nito. Natural na kay Magnus ang maghanap ng babae at hindi niya yun mapipigilan kung gusto nito. Mas mahalaga ang pinag-uusapan nila. Papayag ako, pero kailangan ko itong sabihin kay Captain Alvarez. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko ngayon. Kung may gagawin kang masama sa akin, mabuti na yung alam niya kung sinong maaaring suspect. Smart girl. Okay, pwede mong sabihin sa kanya. Kami na lang ang mag-uusap. Lumabas ka na. Baka kung ano pang gawin ni Magnus sa labas kapag hindi ka pa nakita. Pagkalabas ni Sabrina sa opisina ni Ken, tinawagan niya si Captain Alvarez. Sinabi niya ang tungkol sa folder at sa pinag-usapan nila ng lalaki. Napanatag siya ng pumayag ang kapitan na kausapin si Ken. Pinabibigay rin nito ang folder sa kasama niyang undercover agent sa bar. Ibinalita rin ng kapitan na hawak na ng pulisya si Chief Mike at Jap. Bumuntong hininga si Sabrina. Gumaan na ang kanyang pakiramdam. Makukulong na ang may sala sa pagkapanay ng kanyang papa. Mabibigyan na rin ito ng hustisya. Naluluha siyang naglakad pabalik sa pwesto para gawin ang trabaho. Kahit iba ang pake niya roon, trabaho pa rin ang pagiging bouncer. Nagulat siya nang may humablot sa kanyang braso at bigla siyang niyakap. Amoy pa lang nito, alam na niya kung sino. May Sabrina, akala ko may masamang nangyari sa'yo. Huwag mo na akong papakabahin na gano'n, ha? Baka maisip kong ikapos ka sa katawan ko para hindi ka na mawalay sa akin. Malambing nitong sabi na nagpangiti sa kanya. I'm sorry, hindi na mauulit. Salamat sa pag-aalala. Buong puso niyang sagot. Yakapin mo muna ako para tanggapin ko sorry mo. Walang pagdadalawang isip niya itong niyakap. Naiinis siya sa pagkapresko ni Magnus. Pero nararamdaman niya ang pagpapahalaga nito sa kanya. Mabuti itong tao kahit hangang-hanga sa sarili. Totoong may maipagmamayabang naman ito, pero natural na siguro ang pagiging mahangin ito sa katawan. Thank you, Magnus. Salamat na riyan ka para maging sandalan ko. Marahan itong humiwalay sa kanya. Hinaplos nito nang may pag-iingat ng kanyang pisngi. Hindi ako aalay sa tabi mo, Sabrina. Nakangiti nitong sabi. Pumikit si Sabrina nang gawaran ni Magnus ng magaan na halik ang noo niya. Puno yun ng paggalang at respeto. Yun ang eksenang nakuhaan ng isang newspaper journalist na lagi sumusunod kay Magnus. Chapter 17. Nabibingan na si Magnus sa paulit-ulit na tawag ng kanyang manager.
Pinagre-report siya nito sa opisina sa gitna ng kanyang bakasyon. Hindi mo ba sasagutin yan? Tanong ni Magnum. Pareho silang nasa bahay ngayon na bihirang pagkakataon para sa kanilang dalawa. Nakaupo sila sa stool ng kanilang minibar sa bahay at nagiinuman. Ayoko. Walang katapusan na naman ng sermon niya. Naririnig na ako sa paulit-ulit niyang tanong. Bakit daw ako gumawa ng iskandalo? Malapit na raw ang bago kong proyekto. Makaka-apekto raw yun sa binubuong love team namin ng leading lady ko. Hindi naman ako nagpakalat ng larawan namin ni Sabrina. Bakit kasi may journalist dun? Dalawang linggo na hindi ko pa rin nakakausap si Sabrina. Ang tagal kasi mamatay ng balitang yun. Baka pinapeste na siya ng mga reporter. Reklamo niya sa kakambal. Obvious naman na sinisira lang nila ang karir mo gamit si Sabrina. Bali walang sagot ni Magnum. Wala akong pakialam na sirain nila ang karir ko. Huwag lang nilang guluhin si Sabrina. Kung nag-aalala ka sa kanya, bakit hindi mo siya puntahan? Suwestiyon ni Magnum. Tama ka. Nag-aalala ako kay Sabrina, pero mas nag-aalala ako sa mga reporter. Maikli ang pasensya nun. Nabalitaan mo ba yung nangyari pagkatapos pumutok ang balita tungkol daw sa tinatago naming relasyon? Nakita mo yung mukha ng isang reporter sa balita? Sinuntok niya yun nang biglang nag-ambush interview. Kitang-kita sa balita ang pagtitimpi ni Sabrina. Pero nung nainis siya, sinuntok niya ang pinakamalapit na reporter sa kanya. Mabuti hindi nagdemanda yung reporter. Kwento niya kay Magnum. Detalyado talaga niyang sinabi. Dahil alam niyang hindi naman ito napanood ang balitang yun. Napangisi ang kakambal niya. Napanood ko yun bro. Kalat na kalat yun sa internet. Bigla siyang tumingin kay Magnum. Pakiramdam niya, tinutubuan ito ng panibagong ulo dahil kakaiba ito ngayon. Wala itong interes sa mga local news kahit businessman ito. Sa edad nila ni Magnum, mas mahilig itong manood ng anime. Magaling lang talaga itong magtago. Interested ka na rin sa ganong balita, Magnum? No, Rochelle just told me about it. Tukoy nito sa fiancé. Muling tumunog ang phone ni Magnus kaya bumaling siya roon. Papatayin na sana niya ang tawag ng matigilan. Mabilis niyang kinuha ang cellphone nang makita ang pangalan ni Sabrina sa screen. May Sabrina! Masaya niyang bati nang sagutin ang tawag nito. Paano mo nalaman na ako to? Seryoso nitong tanong. Malawak naman siyang umiti kahit hindi nito nakikita. Nakalimutan mo na ba? Ibinigay mo sa akin ang cellphone mo nun para kunin ang number ko. Mabilis lang ako dahil nakapag-dial na ako sa number ko. Tanda mo na ba? Pagpapaalala niya sa eksena nila noon sa tabi ng kalsada. Binato ko yun sa'yo at hindi binigay. Pagtatama nito sa sinabi niya. Tumawa naman siya dahil tama ito. Hindi talaga nito binigay ang phone, kundi binato sa sobrang inis sa kanya. Akala ko kasi binigay mo. Paano mo pala nakuha number ko? Hiningi ko kay Jude. Nakausap mo ng kapatid mo? Muli niyang tanong. Marahan naman siyang tinapik ni Magnum. Tumingin siya sa kakambal. Sumenyas itong aalis na, kaya tumango na lang siya. Bumalik ang atensyon niya kay Sabrina nang umalis si Magnum. Oo, hindi ako makapaniwala na kapatid ko pala siya. As in by blood. Akala ko mabait lang talaga siya sa akin. Yun pala, magkadugo kami. He was sorry about what Tito Jab did to my father at sa mama namin. Si Jade nagsorry na rin sa akin. We decided to move forward and forget the past. Sagot nito sa kabilang linya. Good thing nag-usap-usap na kayo. Happy ako for you. Nabasa mo na ba ang sulat ng mami mo? Ibinigay ni Magnus ang sulat noong umuwi sila galing sa trabaho ni Sabrina. Nangyari yon bago pumutok ang balita tungkol sa kanilang dalawa. Yeah, pang telenovela ang buhay ni mami. Ibinigay ko rin kay Captain Alvarez ang ibang liham na may kinalaman sa kaso ni Jeff Santos. Good. So, bakit mo ako tinawagan? Namimiss mo na ba ako, babe? Nakangiti niyang tanong. Mabuti pinaalala mo. Gawan mo ng paraan para mawala ang balita tungkol sa akin. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos sa mga sumusunod na reporter. Araw-araw pa ako nakakatanggap ng message na hindi tayo bagay. May mga death threat pa. Kapag nainis ako, uunahan ko silang itumba. Galit nitong sabi. Napangiwi naman si Magnus sa sinabi nito. Mahirap talaga kapag nagalit ito. Baka mas lalong lumala ang sitwasyon nila.
Buti, sinabi mo yan. Nag-aalala kasi ako na baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko. Gawin mo, Magnus. Kahit ano pa yan, para tigilan nila ang pamamiyeste sa akin. Pati trabaho ko ay didamay nila. Mga walang magawa sa buhay. Okay, sige. Kalma ka lang. Tatawagan ko na si manager para mag-schedule ng interview. Basta huwag ka magagalit sa gagawin ko. Oo na. Bye. Pinatay nito ang tawag. Gumiti naman si Magnus at tinawagan ng manager nito. May permiso na ni Sabrina, kaya pangiti-ngiti siya. Samantala, kanina pa naiinis si Sabrina sa mga lumalapit sa kanya. Duty siya sa Medius Lighthouse, pero maraming babae ang lumalapit para lang insultuhin ang trabaho niya. Kaya pa ba? O sasapakin mo na? Nakangiting tanong ni Ken nang lumapit ito sa kanya. Wala siyang idea sa pinag-usapan nito at ni Captain Alvarez, pero malamang pumayag si Captain sa kondisyon ni Ken. Hindi rin siya umalis sa Medius Lighthouse. Komportable na siya sa trabaho roon. Sinabi na rin ni Ken kay Magnus ang tungkol sa organisasyon. Mabuting tao naman si Ken at hangad ng katahimikan, kaya walang sumbat na nangyari sa pagitan ng magkaibigan. Tumigil na rin siya sa pagiging undercover agent nang matapos ang kaso laban kina Jap Santos. Kaya lang, pinipeste siya ng mga tagahanga ni Magnus. Visit kasing journalist yun. Naiinis niyang sagot. Hindi mo yun maiiwasan. Sikat ang boyfriend mo. Hindi ko siya boyfriend. Pagkatama niya sa sinasabi ni Ken. Hindi pa ba? Mabagal yata ngayon si Magnus ah. Kilala yung matinik sa babae eh. Inirapan naman niya ito, pero tumawa lang si Ken. Bumalik ka na sa opisina mo. Bakit ba narito ka sa pwesto ko? Dahil kasi rito. Pinakita nito ang cellphone sa kanya. Nakita niyang nasa isang online interview si Magnus at parang malapit na yung matapos. Kalmahan mo lang ang panonood. Saka yung cellphone ko, mahal yan. Huwag mong pag-initan. Muling sabi ni Ken bago umalis at iniwan ang phone sa kanya. Nagsasalita roon si Magnus. Ang katotohanan po sa likod ng larawan kong kumalat sa newspaper at internet kasama ang isang babae ay totoo. Pero hindi ko po girlfriend ang babaeng kasama ko roon. Lihim na sumang-ayon si Sabrina. Pabor siya sa sinabi ni Magnus, pero napakunutang noon niya sa sarod na sinabi ni Magnus. Masugid ko po siyang tagahanga at baliw na baliw siya sa akin. Hindi ko lang po siya matanggihan dahil mahal ko ang aking mga fans. Nagtagis ang mga ngipin ni Sabrina. Humagpit ang hawak niya sa cellphone dahil sa gigil kay Magnus. Anong sinasabi ng lalaking to? Hindi niya ako tagahanga at mas lalong hindi ako baliw na baliw sa kanya. Inis niyang sabi. Tumigil siya sa violent reaction nang muling nagsalita si Magnus. Kung nanonood siya ngayon, siguradong galit na galit siya. Nakangiti pa nitong sabi. Mukhang sinadya nito yon para lang inisin siya. Pero pinagpatuloy pa rin ni Sabrina ang panonood kahit gusto na niyang tilisin si Magnus. Ang reaksyon niyang yun ang kumuha sa atensyon ko. Pero nabihag ako sa ngiti niya. Hindi ko siya kasintahan, pero desidido akong makuha siya. Alam kong hindi siya maniniwala sa sasabihin ko, pero ito ang totoo. Ang gwapo ko, di ba? Umirap sa hangin si Sabrina. Kahit seryosong usapan, hinahaloan ito ng kalokohan. Naiinis din ang babaeng yun kapag yan ang mukhang bibig ko. Ang cute niya talaga mainis. Muling sabi ni Magnus. Hindi namamalayan ni Sabrina na nakangiti na pala siya habang pinapanood si Magnus. Sabrina Kim, natatandaan ko ang sinabi mo. You'll beat me hard if I'll make you cry. Pero sana natandaan mo rin ang sinabi ko. Dadaanin kita sa tiyaga. Kumindat pa ito sa kamera na nagpatawa sa kanya. Kung ano man ang magiging epekto sa aking karera ng sasabihin ko, wala akong pakialam. Ang alam ko lang masaya ako kapag kasama ko si Sabrina. Ang babaeng bouncer na astig at umiyak sa puso ko. Yeah, I fall for Miss Bouncer. And there's nothing wrong with her job. I'm proud of her actually. Wala siyang kaarte-arte, pero kaya niyang magpatino ng lasing at kagaya kong pasaway. Siya lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kaya pakiusap lang. Itigil niyo na ang panggugulo sa kanya. Nauudot ang paniligaw ko eh. Nagiging sagabal kayo para masungkit ko ang matamis niyang oo. Paano kung maunaan ako ng iba? Aba, hindi ako papayag. May Sabrina, wait for me there. Sisimulan na kitang akitin at paibigin ng husto. Wala man akong dating sa'yo,
Sisiguraduhin kong sa akin din ang bagsak ng puso mo. Love you. Kuminat na naman sa kamera ang damuho at ngumiti ng napakatamis. Alam ni Sabrina na para sa kanya ang ngiting yon at kindat nitong pamatay daw nito sa babae. Nakangiting napailing na lang si Sabrina pagkatapos ng interview ni Magnus. Sira ulo talaga Magnus to. Mahina niyang sabi. Hindi maalis ang ngiti niya sa labi habang bumabalik sa kanyang isip ang mga sinabi nito sa interview. Huwag ka lang sana puro salita, Magnus. Gawin mo nang maniwala akong seryoso ka talaga at hindi naglalaro lang. Pero in fairness, may paninindigan siya. Sabi niya sa sarili. Nakadama siya ng paghanga sa lalaki dahil sa ginawa nito at sinabi sa media. Bihira ang ganoong sikat na celebrity. Kahit alam ni Magnus na ikakabagsak nito ang pag-amin ng nararamdaman nito para sa kanya, humarap pa rin ito sa media at ipinagtanggol siya. Mukhang plus 10 points si Magnus sa kanya ngayon. Finale. Pormang-porma si Magnus nang bumaba mula sa kanyang kwarto. Nakita niyang nagbabasa ng newspaper si Magnum sa salas kaharap ang umuusok na kape. Brother, ayos lang ba ang porma ko? Wala bang kulang? Yung buhok ko, hindi ba magulo? May ball party ka bang pupuntahan? Tanong ni Magnum na bahagya lang tumingin sa kanya. Inangat nito ang kape at uminom. Manliligaw ako, bro. Umubo si Magnum at natapon ang kape sa hita nito. Shit! Reklamo nito habang ginagawang pampunas ang newspaper sa nabasang pants. Bumaling ito sa kanya na salubong ang kilay. Seryoso ka, Magnus? May sapi ka ba o baka naengkanto ka? Ano ka? Wala at oo naman. I'm serious. 3 weeks na ako naliligo kay Sabrina at ngayon ang una naming date. Proud niyang sabi na nakangiti pa na tila kinikilig. Okay. Good luck man. Bali wala nitong sabi. Teka, yun lang ang sasabihin mo? Tingnan mo muna ang itsura ko kung maayos na. Ibabang ako, kailangan ko pang nagdagan ha? Hindi ito ang unang beses mong makikipag-date, kaya huwag kang umasarya na parang first time mo, Magnus. Nakakatawa ka. Seryoso nitong sagot. Ano ka ba, brother? First date ko to sa isang babaeng mahal ko. Kaya dapat maayos ang aking itsura para hindi siya ma-turn off sa akin. Di ba nga, first date, first impression? Nakangiti niyang paliwanag. Hindi naman siya nito pinansin at iniwan lang siya sa salas. Menopause na yata ang kakambal kong yun ah. Hindi man lang ako sinuri sa porma ko at pabango. Siguro, LQ sila ng jowa niya. Kibit-balikat niyang komento habang tinitingnan ng kapatid na palayo sa kanya. Nagtungo si Magnus sa Medios Lighthouse para sorpresahin si Sabrina. Ang totoo ay ngayon pa lang niya ito yayayain ng date. Kaagad niyang nakita ang dalaga pagpasok niya sa Medios Lighthouse. Nagtaka siya sa salubong nitong kilay habang kausap ang sopistikadong babae sa harapan nito. Malandi ka! Akin lang si Magnus! Galit na sigaw ng kausap ni Sabrina ng babae. Nagmamadali namang lumapit si Magnus kay Sabrina nang sasampalin ito ng babae. Humarang siya sa unahan ni Sabrina kaya sa dibdib niya dumapo ang palad ng babae. Gulat naman na rumihistro sa mukha ng babaeng kausap ni Sabrina. Oh my God, Magnus! I'm so sorry! Mabilis itong kumilos at mapang-akim na hinaplos ang dibdib niya. Sinadya pa nitong idikit ang malusog na dibdib sa katawan niya. Umatras naman si Magnus at umiwas. Maganda na yung maagap siyang kumilos, baka mapunta sa wala ang panliligaw niya kay Sabrina. Alam niyang kanina pa ito nagtitimbi sa inis at ayaw niyang dagdagan ng inis nito dahil sa babaeng ito. Miss, ginagalang ko mga babae. Walang kwenta ang buhay namin mga lalaki kung wala kayo sa buhay namin. Samit ni Magnus. Malawak na mangumiti ang babae sa harap niya pero mukhang sasabog naman si Sabrina sa likuran niya. Pero walang kwenta ang buhay ko kung walang babaeng to sa likuran ko. Siya ang buhay ko. Pakiusap, umalis ka na bago pa dumugo ang ilong mo. Muli niyang sabi sa babae. Inirapan naman ito si Sabrina. Magsisawa ka rin sa kanya. Kapag nangyari yon, narito lang ako, Magnus. Ito ang calling card ko. Nakangiting sabi ng babae. Hindi na kailangan, miss. Tapos na ako maglaro. Humanap ka na lang ng iba. May nakabiyag na puso ko. Mahinahon niyang sagot sa babae. Napahiya naman itong binawi ang calling card. Itinago nito ang pagkapahiya sa pamamagitan ng pag-irap sa baylayas. Napabuntong hininga si Sabrina.
peste talaga mga kagayang nagkakagusto sa'yo. Nakakainis na sila, Magnus. Ganyan ka ba kagwapo talaga sa paningin nila at pati ako araw-araw nilang binibisit dito? Nakakaawa mga ganung babae. Reklamo nito nang umalis ang babae. Humarap si Magnus dito. Sagutin mo na kasi ako para official na tayo. Hindi ka na nila guguluhin. Nakangiti niyang biro rito. Palagi niyang sinasabi yon simula nang manligo siya sa dalaga. Kaya alam niyang hindi nito seseryosohin yon kahit seryoso siya sa sinasabi niya. Sige, kapag ginulo pa nila ako, tatamaan na sila sa akin. Dapat malaman nila na girlfriend mo na ako, okay? Natigilan naman si Magnus. Mahigpit niyang pinagdikit ang labi para supili ng ngiti. Tumikim siya para maging normal ang boses sa kanyang sasabihin. Pinag-isipin mo bang mabuti bago sabihin yan? Ayokong napipilitan ka lang dahil sa mga babaeng gumugulo sa'yo. Seryoso ako sa intention ko sa'yo, Sabrina. Kaya handa ako maghintay para... Naputol lang sasabihin ni Magnus nang biglang hilahin ni Sabrina ang necktie ng suot niyang suit. Ang dami mong sinasabi. Sambit nito bago halikan ng kanyang labi. Napangiti si Magnus sa ginawa nito. Nagustuhan niya ang pagiging aggressive nito ngayon. Sana palagi itong aggressive. Nabitin si Magnus nang humiwalay agad si Sabrina sa kanya. Isa pa. Hiling niya rito, pero inirapan lang siya ni Sabrina. Tumukwang siya rito at bumulong. I love you. Nakangiti niyang sabi. Gumanti ito ng ngiti sa kanya. Sira ulo. Sambit nito at mabilis siyang hinalikan sa labi. Mas lumawak ang ngiti ni Magnus. Nasanay na rin siya sa mga lingwahe nito. At ang sira ulo ay I love you para sa kanya. Inakbayan niya si Sabrina. Tol, hiramin ko muna ang mahal ko. Sigaw niya kay Ken na nakapwesto sa bar counter. Sige, layas na. Huwag na kayong babalik rito. Pakasalan mo na. Sagot nitong tatawa-tawa. Salamat, Ken. Binalingan niya si Sabrina. Halika na, baby. Date tayo. Hinila niya papunta sa parking lot ng bar si Sabrina. Pero natigilan sila nang humarang ang limang lalaki na nasa parking lot na sila. May dala ang mga itong baseball bat. Siguro niyo sila! Sigaw na utos ng nasa unahang lalaki sa mga kasama nito. Ano ba yan? Istorbo naman sa first date namin ng baby ko. Reklamo ni Magnus. Ako na ang haharap sa kanila. Ayokong sirain nilang una nating date. Hindi na napigilan ni Magnus si Sabrina nang salubungin nito ang limang lalaki. Napakamot na lang si Magnus sa batok nung mabilis nitong napatumba ang mga lalaki. Sinabi ko sa inyo na huwag na kayong magpapakita sa akin, di ba? Ang lakas ng loob niyong bumalik tapos nang gugulo na naman kayo rito. Peste kayo. Hindi na kayo nagtanda. Sigaw ni Sabrina sa isang lalaki. Sinipa pa nito ang nakahandusay na lalaki. Ang mga ito ang binugbog ni Sabrina noong nakaraan sa bar dahil nag-aamok ng away sa ibang customer. Tara na, Magnus. Sayang ang oras. Nakangiti nitong sabi nang bumaling sa kasintahan. Muli niyang inakbayan si Sabrina at hinalikan sa sentido. Badass bouncer. Tumawa naman ito sa sinabi niya. Trabaho lang. Humisi si Magnus at walang paalam niya itong binuhat. Mabilis naman itong yumakap sa batok niya at humilik sa kanyang balikat. Naglakad siya patungo sa kotse habang buhat si Sabrina. Thank you, Magnus. Bulong nito. No, Sabrina. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo. Salamat dahil naging makulay ang buhay ko nang dumating ka. Kung hindi kita nakilala, baka hanggang ngayon wala pa rin direksyon ng buhay ko. Bakit? Ngayon ba meron na? Oo naman, babe. Saan ka napupuntang direksyon yan ngayon? E di, sa puso mo. Nagkatawanan sila. But seriously, Sabrina, mahal na mahal kita. Tumunghay ito sa kanya at ngumiti. I love you too, Magnus. Pigil ang ngiti ni Magnus pero hindi pa rin niya mapigil ang kiligin sa sinabi nito. Napakasarap pakinggan ng mga katagang yun mula sa isang astig na bouncer na akala mo ay hindi kayang magmahal dahil sa taglay na tapang at lakas ng loob. Ang sarap pakinggan. Isa pa nga, may Sabrina. Gusto kong masanay. Gawin ko kayang ringtone sa cellphone ko yan. Nakangiti niyang hiling. Hindi na talaga maalis sa labi niya ang ngiti sa tuwing kasama si Sabrina. Hindi yun normal na ngiti lang. Ngiti yun na may kasamang pumamahal at hindi maipaliwanag na kaligayahan.
Sira ulo ka talaga, Magnus. Sira ulo sa'yo. Malakas siyang tumawa nang umirap ang dalaga sa kanya. Isang mannerism na minahal niya kay Sabrina. Kahit ano naman ang reaksyon nito, natutuwa siya. Ganun talaga siguro kapag mahal mo ang isang tao. Kahit anong kapintasan ay baliwala sa'yo. Nagpapasalamat siya dahil alak ang kanyang naging sandalan noong oras na kailangan niya ng kasama. Nasaktan siya noon at humantong sa isang bar para uminom. Iyon din palang magiging daan para matagpuan niya ang badass female bouncer sa katauhan ni Sabrina. Ang babaeng pagbibigyan niya ng buong panahon at pag-aalayan at pagmamahal habang siya ay nabubuhay. Pakasal na kaya tayo, babe? Pasaring niya kay Sabrina nang nasa rooftop na sila ng isang restaurant. Nagpa-reserve talaga si Magnus doon sa may rooftop at pinaset upan ng maraming bulaklak ang paligid nila pati mesa para romantic ang first date nila at ang totoo niyang pakay sa dalaga. Bukas na, gabi na. Sakay nito sa sinabi niya. Hindi ako nagbibiro, Sabrina. Gusto na kitang makasama habang buhay. Gusto mo bang pestihin ka palagi ng mga babaeng patay na patay sa boyfriend mong gwapo? Subukan lang nila. Bangas ang uso nila sa akin. Yun naman pala eh. E di selyohan mo na ako, baby. Para alam nila that I'm Miss Bouncer's property. Puro kakalokohan, Magnus. Kakasagot ko pa lang sa'yo kanina. Tapos first date pa lang natin ngayon. Kasal agad ang nasa isip mo. Seryoso ako, babe. Tumayo si Magnus at biglang lumuhod sa gilid ng upuan ni Sabrina. Bigla namang lumapit sa kanila ang nakatokang waiter at may iniabot na maliit na kahon. Binuksan yun ni Magnus at inilapit kay Sabrina. Miss Sabrina Kim, you've changed me. You always make me smile like a fool. You make me happy in a way no one else can. You make my heart beat so fast. You inspire me to be a better man. And most importantly, I love you so much that I'll want to be with you forever. And I hope you'll say yes. Will you marry me, Sabrina Kim? Tumitig si Sabrina sa kasintahan. Ilang segundong parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Magnus habang naghihintay sa sagot ni Sabrina. Kinakabahan siya. Hanggang sa ngumiti ito, kaya nabuhayan siya. Yes, Magnus. I will marry you. Oh God, my Sabrina. Akala ko tatanggihan mo na ako. Nakahingang sambit niya, sabay tayo at yakap sa nobya. Tinitingnan ko lang ang reaksyon mo. Siyempre gustong gusto ko magpakasal sa'yo. Dahil sa kakulitan mo at sa ilang beses mong pagliligtas sa buhay ko at pagtatanggol. Natutunan na rin kitang mahalin. Pakakasal tayo. At mahal din kita. Pero siguraduhin mo lang na hindi na ako papestihan ng mga fans mo, ha? Okay? Yes, Commander. Nang gabi ding yun ay ibinalita ni Magnus sa kakambal niyang si Magnum na engaged na sila ni Sabrina. Masayang masaya ito at ang mga kaibigan niya para sa kanya at kay Sabrina. Maging si Don ay masaya para sa kanya. Sa wakas ay tumino na raw siya at lalagay na sa tahimik. Wala pa namang petsa ang kasal ni Magnum sa nobya nito. Kaya nauna na si Magnus at Sabrina na magpakasal sa simbahan. Ayaw ni Magnus na patagalin pa ang kasalan at nais na niyang makabuo ng Little Magnus at Little Sabrina sa lalong madaling panahon. Pinahinto na niya si Sabrina sa trabaho nito bilang bouncer sa Borniken. Gusto niyang mag-focus lamang ang kanyang misis sa kanya at sa plano nilang magka-baby. Ayaw na rin niyang masangkot sa anumang gulo ang asawa. But he will never forget that her job as a bouncer ang naging daan para mahanap niya ang pag-ibig na kukompleto at magpapabago sa buhay niya. Sometimes, Magnus can't help but smile while watching her wife doing some house chores. Mas bagay talaga itong misis niya kaysa maging bouncer. And who would have thought that he will fall in love with the person he never thought he would? But he thinks that was one of the most beautiful phases of his life. To fall for Miss Bouncer unexpectedly. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.